Nagsisimula ang anime sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang pharmacist na nagngangalang Kanji Yokutani, na abala sa pagtatrabaho sa isang silid sa Molecular Pharmacy Laboratory. Itinuloy ni Yokutani ang larangan ng pharmacist at nagtagumpay sa pagbuo ng pinakamahusay na pananaliksik sa mundo. Ang dahilan para ituloy ni Yokutani ang larangang ito ay dahil namatay ang kanyang kapatid na babae noong bata pa ito dahil sa tumor na kanyang dinaranas na hindi natuluyang maalis. Alam ito ng batang Yokutani at determinado siyang bumuo ng pananaliksik na may kaugnayan sa Molecular Pharmacy upang pagalingin ang mga pasyenteng dumaranas ng mga sakit tulad ng kanyang yumaong kapatid na babae. Higit pa rito, dahil si Yokutani ay isang regular na tao, sinusubaybayan niya ang kanyang mga oras. Pagkatapos ng isang oras na trabaho, nagpasya siyang magpahinga sandali at iset ang alarm para hindi siya masyadong late magising. Gayunpaman, nang tumunog ang alarma, hindi siya nagising dahil namatay siya sa sobrang pagod sa trabaho. Hindi nagtagal, nang imulat ni Yokutani ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang katulong na babae na nagngangalang Charlotte Soller. Napagtanto ni Charlotte na tinawag si Yokutani bilang Young Master, na may sakit pa rin siya dahil sa tama ng kidlat, kaya pinapahiga niya ito. Matapos tingnan ang kanyang katawan, napagtanto niya na siya ay muling nagkatawang tao sa isang batang lalaki na pinangalan ng Palma de Mediches. Nang malaman ni Charlotte na hindi siya nakilala ni Palma, muli siyang nagpakilala. Pagkatapos noon, tinulungan niya si Palma na tanggalin ang mga benda at laking gulat niya nang may nakita siyang marka sa braso nito. Sinabi ni Charlotte na ang marka ay katulad ng banal na tanda ng Diyos ng Yakyusen o ang Diyos ng pagpapagaling. Gayunpaman, itinanggi ito ni Palma at sinabing ang marka ay paso lamang mula sa tama ng kidlat. Sa isang eskinita sa tirahan ni Palma, ipinaliwanag sa kanya ni Charlotte na naglilingkod siya sa pamilyang de Mediches, isa sa mga nangungunang maharlikang pamilya sa San Fluv Empire, na kilalang nagtatrabaho bilang pharmacist ng empire ilang siglo na ang nakararaan. Ang kanyang ama, si Bruno de Mediches, ay isang maharlika na may titulong archduke at ang principal ng Imperial Pharmacy School. Nang makita niya ang isang hilera ng mga larawan ng pamilya de Mediches sa pasilyo, sinabi ni Charlotte kay Palma na ang pangalan ng kanyang ina ay Beatrice at ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid ay Blanche. Sinabi ni Charlotte na ang nakatatandang kapatid ni Palma, si Pal, ay kasalukuyang nag-aaral sa Novartlub Pharmacy University, ang pinakatanyag na universidad sa buong mundo na medyo malayo sa kanilang tahanan. Bilang isang ama, nais ni Bruno na hindi lamang ma-master ng kanyang mga anak ang agham sa pharmacy kundi magamit ang sacred technique, isang mahiwagang pamamaraan na regalo mula sa mga Diyos. Bukod sa nawawala ng memorya, hindi na rin pala natatandaan ni Palma ang holy technique na mayroon siya, ito ay ang holy water technique. Nagulat si Charlotte na nakakaalam nito, dahil na-master na ni Palma ang holy water technique noon. Sinabi niya sa kanya na kung hindi niya matutunan ang sagradong pamamaraan, siya ay aalisin sa kanyang pagkamaharlika at sisipain palabas ng bahay. Pagkatapos nito, bumalik si Palma sa kanyang silid at sinubukang isagawa ang itinuro sa kanya ni Charlotte na gumamit ng mga sagradong pamamaraan. Ilang sandali pa, nakita na ang mga marka sa kanyang braso ay nagpakita ng reaksyon pagkatapos niyang sundin ang lahat ng mga tagubili ni Charlotte, at sa wakas ay nailabas niya ang tubig mula sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, hindi alam ni Palma kung paano pipigilan ang umaagos na tubig, kaya itinuro niya ang kanyang kamay patungo sa hardin sa labas ng bintana. Sa wakas ay huminto ang pag-agos ng tubig matapos niyang hindi sinasadyang sabihing huminto. Pagkatapos, sinubukan niyang mag-extract ng iba pang mga substance mula sa kanyang mga kamay at natanto na maaari siyang lumikha ng mga substance na may mga simpleng compound mula sa kanyang kaliwang kamay habang ang kanyang kanang kamay ay maaaring mawala ang mga ito. Ito ay maaaring mangyari lamang kung alam ni Palma ang kemikal na istruktura ng mga substance na ito. Sa De Medici's Family Residence Library, makikitang sinasamahan ni Charlotte si Palma at ipinaalam na kabisado niya ang lahat ng libro dahil partikular na hiniling ni Bruno sa kanya na mag-aral ng medisina noong bata pa siya. Nang marinig iyon, sinubukan ni Palma na ibalik ang kanyang alaala habang binabasa ang libro sa kanyang harapan. Kinagabihan, hinihintay na siya ng pamilya ni Palma sa dining room, kung saan halatang nag-aalala ang mga ito sa kalagayan nito matapos tamaan ng kidlat. Hindi nagtagal, tinanong ni Bruno si Palma kung paano gumawa ng Jeorite ointment para gamutin ang kanyang mga kamay. Sa kabutihang palad, naunang nagbabala si Charlotte na kadalasang tinatanong ni Bruno ang kanyang mga anak tungkol sa mga gamot kapag sila ay naghahapunan. Kaya naman, nasasagot ito ng tama ni Palma. Nang marinig ang kanyang sagot, gumaan ang pakiramdam ni Bruno dahil hindi nawala ang kaalaman ng kanyang anak sa medisina. Pagkatapos ay ipinaalam ni Bruno na maaaring ipagpatuloy ni Palma ang kanyang pag-aaral kay Eleanor sa susunod na araw. Si Eleanor, o bilang siya ay karaniwang tinatawag na Ellen, ay dating pinakamahusay na estudyante ni Bruno at ngayon ay personal na guro ni Palma. Kinabukasan, laking gulat ni Ellen ang tawagin siya ni Palma na Miss Eleanor, kahit na kadalasan ay Ellen ang tawag niya rito. Gayunpaman, pagkatapos niyang malaman na si Palma ay tinamaan ng kidlat na naging dahilan ng pagkawala ng ilang alaala nito, sa wakas ay naunawaan ni Ellen. Sa araw na iyon, tuturuan ni Ellen si Palma tungkol sa sacred techniques.
Ipinaliwanag niya na ang mga Maharlika ay karaniwang may talento na gumamit ng sacred techniques mula sa kapanganakan at may sariling mga guardian gods. Ang guardian god ni na Palma, Pal, at Bruno ay ang Yakusin god of healing, habang si Ellen ay may guardian god of Shuisin o water god. Tumalabas na ang mga sagradong pamamaraan ay may limang elemento, apoy, tubig, hangin, lupa, at non-element, na nahahati sa positibo at negatibong elemento. Nang marinig ito, tinanong ni Palma si Ellen tungkol sa isang taong maaaring lumikha ng isang tiyak na substance na ang mga elemento ay ibang-iba sa elementong kinokontrol niya. Sumagot siya na hindi ito magagawa ng isang tao dahil ang lahat ay ipinanganak na may ilang mga elemento na hindi maaaring palitan. Kung ang isang tao ay maaaring gumamit ng gayong kakayahan, malamang na ang taong iyon ay isang Diyos o isang halimaw. Nagulat si Palma sa paliwanag ng kanyang guro. Pagkatapos ay dinala ni Ellen si Palma sa tabing lawa para ipagpatuloy ang pagsasanay at napagtanto niyang hindi niya dinala ang kanyang banal na staff na maaaring magpapataas ng kapangyarihan ng sacred techniques. Di nagtagal, pinahiram siya ni Ellen ang staff para makapagsimula na ang practice. Pagkatapos, ipinakita ni Ellen kung paano lumikha ng isang sibat ng tubig mula sa isang banal na staff. Di nagtagal, hiniling niya kay Palma na lumikha ng isang sibat ng tubig ayon sa kanyang mga tagubilin. Sinabi niya sa kanya na isipin ang anyo ng kanyang sagradong pamamaraan habang nag-chochant. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lakas ni Palma ay nalampasan pa nito ang kanyang guro. Namangha si Ellen at hindi niya inasahan na hindi nag-spell si Palma sa paglikha ng banal na sibat. Naglabas si Ellen ng isang stick para sukatin ang kanyang lakas at hiniling sa kanya na hawakan ito. Di nagtagal, nabasag at nawala ng kulay ang wand dahil ang lakas ni Palma ay tila mas malaki kaysa sa kayang makitang lakas ng stick. Hindi lamang iyon, ang mga katangian ng staff ay hindi maaaring magpahiwatig ng mga negatibo o positibong elemento dahil walang sinuman ang lumampas sa limitasyon ng pagsukat ng kapangyarihan ng banal na panukat ng kapangyarihan. Pagkatapos noon, sinubukang suriin ni Ellen ang katawan ni Palma at kung gaano siya nabigla matapos makita ang sagradong marka ng Yakusin God sa kanyang braso. Pinagbabawalan niya itong hawakan ang banal na panukat ng kapangyarihan sa harap ng ibang tao, maging sa harap ng kanyang ama. Nang marinig iyon, pumayag si Palma na ilihim ito. Habang pabalik sa kani-kanilang tirahan, nagpahinga si na Palma at Ellen habang nakaupo sa isang park bench. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ellen na gumawa ng binocular gamit ang kanyang mga daliri dahil hindi niya suot ang kanyang salamin. Nang subukan ni Ellen, malinaw na nakikita niya ang maliliit na butas na ginawa ng kanyang mga daliri. Samantala, si Palma, na nag-practice nito, ay may nakitang asul na marka sa isa sa na-spray na mga daliri ni Ellen. Matapos niyang tanungin ang kanyang na-spray na daliri at hawakan ito, nagtaka si Ellen kung paano nalalaman ni Palma kung normal ang hitsura ng kanyang daliri. Nang subukang suriin ni Palma ang daliri ni Ellen sa pamamagitan ng binoculars nito, nakitang biglang pumuti ang sugat sa pilay nitong daliri. Prangkahan na sinabi ni Palma sa kanyang guru na ang apektadong bahagi ng katawan ay mukhang asul kapag binocular, at kapag sinusuri ang sanhi, ang kulay ay nagiging puti. Pagkatapos ay tinanong niya kung ito ay isang sagradong pamamaraan o hindi. Ipinaliwanag lamang ni Ellen na alam ng God Yakusin ang lahat ng sakit at nagbibigay ng gamot para sa kanila. Naisip ni Ellen na hindi maaaring magkaroon ng kapangyarihan si Palma ng Yakusin God ay dahil ang kapangyarihang iyon ay maaari lamang gamitin ng isang Diyos. Bigla siyang nag-hysterical nang ma-realize niyang walang anino si Palma. Iniwan siyang mag-isa ni Ellen na natatakot. Kinaumagahan sa tirahan ng pamilya ni Palma, sinabi ni Bruno kay Palma na humingi ng permiso si Ellen na huwag magturo dahil sa mataas na lagnat. Hiniling pa niya sa kanya na huminto sa pagtuturo sa kanya. Si Bruno, na nagtataka sa kahilingan ni Ellen, ay nagtanong kay Palma na ipaliwanag kung alam niya kung bakit ginawa iyon ng kanyang guro. Sagot ni Palma, hindi niya alam ang kanyang mga dahilan, kahit na naaalala niya ang pangyayari noong nakaraang araw, na ikinagulat niya at ikinatakot niya. Maya-maya, hiniling ni Bruno kay Palma na maghatid ng mga potion at sulat kay Ellen. Bago niya ito ipadala, bumalik siya sa silid, tiningnan ang recipe ng potion na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, at nakita niya na ang mga katangian ng potion ay hindi hihigit sa isang ordinaryong nutritional drink. Pagdating sa bahay ni Ellen, binigyan siya ni Palma ng liham mula sa kanyang ama at isang gamot na pampababa ng lagnat na ginawa niyang muli mula sa recipe ng kanyang ama. Bukod pa riyan, binigyan niya ito ng pamahid para sa kanyang pilay na daliri. Si Ellen, natakot pa rin sa kanya, ay naisip na binigyan siya ni Palma ng lason dahil alam niya ang kanyang mga sikreto. Nilinaw ni Palma na gusto niyang manatili si Ellen bilang kanyang tutor. Nang marinig ito, nagulat si Ellen at sinabing hindi na niya kailangang mag-aral ng mga sagradong pamamaraan at gamot dahil siya ang reincarnation ng Yakusin God. Ngunit pagkatapos, sa wakas ay pumayag si Ellen na manatiling guru ni Palma matapos niyang ipaliwanag na sa library ng pamilya ng De Medicis, walang tungkol sa mga sagradong pamamaraan, kaya gusto niyang gabayan ni Ellen dahil hindi niya alam kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, si Ellen, na bumalik upang turuan si Palma, ay tila gumaling at bumalik na malusog.
Bago magsimula ang klase, nagpasalamat si Ellen dahil napakabisa ng pamahid at mapait na gamot mula sa kanya sa paglunas sa kanyang karamdaman. Prangka siya at inamin na hindi mabisa ang gamot ni Bruno. Pagkatapos nito, niyaya niya si Palma na pumunta sa isang isla na walang nakatira dahil kailangan niyang mag-ingat kung hindi makontrol ang kapangyarihan nito. Pagdating sa isla, nagsimula ang pagsasanay, at tulad ng inaasahan, ang lakas ni Palma ay lumampas sa inaasahan. Kasabay nito, si Ellen, na nagsimulang magtiwala sa kanya, ay nakitang hindi na nakasuot ng baluti. Kahit na ang kanyang kapangyarihan ay hindi na-control ng maayos, nagpatuloy si Ellen sa pagsasanay hanggang sa ganap na makabisado ni Palma ang kanyang mga sagradong pamamaraan. Pag-uwi ni Palma mula sa practice, sinalubong siya ng kanyang kasambahay na si Madeline. Sa kanyang banal na mga mata, masasabi niyang may reflux esophagitis si Madeline. Hindi lamang siya, nakita ni Palma ang lahat ng kanyang mga kasambahay gamit ang banal na mata at alam na sila ay nagdurusa sa isang tiyak na sakit. Bumulong si Palma na ang kanyang pag-iral sa mundong ito ay isang kakaiba. Bukod sa walang anino, mayroon siyang mga espesyal na kapangyarihan na ginagawa siyang target ng kidnapping o assassination. Matapos makita ang lahat ng karamdaman ng kanyang mga kasambahay, nagsimulang gumawa ng gamot si Palma. Nang matapos ang concoction medicine ay ibinigay niya kay Charlotte ang ginawa niyang potion at sinabi kung paano ito gamitin. Di nagtagal, mukhang masaya si Charlotte at nilayo niyang ibahagi ang potion sa kanyang ina, na may tuyo at magaspang na balat dahil sa sobrang pagkakalantad sa tubig. Pagkatapos ay ginawa niya ng gamot ang iba pang kasambahay matapos tignan isa-isa ang kanilang kalagayan. Nang bigyan ni Palma ng gamot si Madeline, hindi niya akalain na iiyak ito at labis na nagpapasalamat sa kanya. Nalaman na lang ni Palma na hindi nakakatanggap ang mga katulong ng gamot ng kanilang amo. Ipinaliwanag ni Charlotte na si Bruno ang pharmacist ng mga maharlika kaya wala siyang pakialam sa mga katulong. Nang marinig ang paliwanag ni Charlotte, mukhang nalungkot si Palma sa pag-iisip na ang antas ng lipunan ay naka-impluensya sa pag-inom ng gamot ng isang tao. Kahit na limitado pa ang kaalaman, tiyak nakakaunti pa rin ang mabisang gamot. Hindi pa kasama ang maraming mga karaniwang tao na hindi makabili ng gamot, kaya kinailangan nilang umasa sa shaman, na naging sanhi ng mataas na rate ng pagkamatay. Dahil doon, determinado siyang magbigay ng gamot sa lahat ng nangangailangan. Makalipas ang ilang araw, tinanong ni Palma kung nasaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, na hindi sumama sa hapagkainan. May chickenpox pala si Blanche kaya inutusan sila ni Bruno na layuan siya ng 3 linggo para hindi ito makahawa. Matapos magpaliwanag sa kanyang pamilya, umalis si Bruno dahil sa isang emergency na tawag, kahit na siya ay tila umuubo at masama ang pakiramdam. Maya-maya pa ay naghanda ng gamot si Palma para sa kanyang nakababatang kapatid, palihim itong pumasok sa kwarto ni Blanche at tiningnan ang kalagayan nito. Nang makita siyang paparating, natakot si Blanche na baka mapag-alitan siya ng kanilang ama. Sagot niya na iyon ang dahilan kung bakit siya palihim na dumating. Ilang sandali pa matapos bigyan ni Palma ng gamot si Blanche, tumanggi ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil mapait ang gamot. Gayunpaman, sinisikap niyang hikayatin siya sa pamamagitan ng paghahalo ng mapait na gamot sa macaroon upang kainin niya ang gamot. Nagulat si Blanche dahil dinalhan siya ng gamot ng kanyang kuya, sinabi raw ni Bruno sa kanya na walang gamot sa kanyang karamdaman. Nang marinig iyon, mukhang nabigla si Palma, saka ikinatwiran niya na nasa pinakabagong libro ang gamot at dahil sa abala sila, marahil ay wala ng oras ang kanilang ama na basahin ito. Dahil dito, hiniling ni Palma kay Blanche na panatilihing sikreto ang gamot. Pinagbabawalan niya itong kumamat sa kanyang balat at sinabing kumakalat ang virus kung ang balat ay magasgasan. Nagtaka si Blanche kung ano ang virus dahil hindi pamilyar ang mga tao sa konsepto ng mga virus o bakterya sa kanyang mundo. Ipinaliwanag ni Palma na ang virus ay isang uri ng hindi nakikitang maliit na masamang espiritu. Prangka na sabi ni Blanche na nagbago na ang kuya niya dati. Dati, ayaw niyang samahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa paglalaro. Kahit kailan ay hindi niya ito pinakain. Kaya naman mahal na mahal niya ngayon ang kuya niya ngayon. Nang marinig iyon, natahimik si Palma dahil naalala niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa kanyang nakaraang buhay. Makalipas ang ilang araw, hindi inaasahan ni Bruno na ganoon kabilis ang paggaling ni Blanche. Sa gabi, lumilitaw si Palma sa dispensing room at pakiramdam niya ay nakakuha siya ng labis na kapangyarihan bilang isang ordinaryong tao. Maaari siyang lumikha at mag-alis ng bagay, mag-diagnose ng mga sakit sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay na bilog, at nakikita ng mas malaki ang bagay sa kanyang kanang kamay na bilog. Walang kaalam-alam si Palma na iniisip niya kung dahil ba sa namatay na siya noon. Di nagtagal, natapos niya sa wakas ang paglikha ng isang microlens na magagamit upang makita ang maliliit na bagay na mas malaki nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang kanang kamay. Kahit na imposibleng makakita ng virus na napakaliit, maaari niyang ipakita ang bakterya ni Blanche gamit ito.
Nang makikipagkita na sana si Palma kay Blanche para ipakita ang device, biglang tumawag ang kanyang ama at sinabihan siyang maghanda na para umalis, dahil may emergency na tawag mula sa Imperial Palace na nagpapalam sa kanya nang biglang lumalalang kondisyon ng kalusugan ng Reyna. Si Palma, na nakita ang kanyang ama na umuubo pa, ay sinubukang makita ng kanyang mga mata ang sakit ng kanyang ama. Gayunpaman, nabigo ang kanyang pagtatangka dahil biglang lumingon sa kanya si Bruno nang malapit na niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa Imperial Palace, lumitaw ang isang manggagamot na nagngangalang Claude, na nababalisa at sinabi kay Bruno na patuloy na humihina ang mga baga ng Reyna. Makikita na maraming tao ang nagkukumpulan sa silid upang alamin ang kalagayan ng kalusugan ni Reyna Elizabeth II. Pagkapasok ni Bruno sa silid ng Reyna, sumunod si Palma at pinanood ang inspeksyon ng kanyang ama. Nang makitang nakakagawa si Bruno ng pampamanhid, nagulat si Palma sa katalinuhan ng kanyang ama, na ngayon ay humiling sa Reyna na lumanghap ng gamot. Alam ni Palma na ang mga gamot ay hindi nakakaapekto sa sakit ng Reyna, o marahil ang mga gamot ay para lamang maibsan ang kanyang sakit. Narinig niyang sinabi ni Claude na tumawag ng pari, dahil baka bukas na ang huling araw ng Reyna. Gayunpaman, naisip niya na ito ay isang ritual lamang upang mapagan ang pagkamatay ng Reyna, dahil tila walang gustong magpagaling sa kanya. Sa wakas, ginamit ni Palma ang kanyang God's Eye para makita ang sakit ng Reyna, na lumabas na lung cancer, o ang karaniwang tinatawag na white death. Dahil walang syringe para ipasok ang gamot, ang tanging magagamit na opsyon ay ang pag-inom ng gamot sa pamamagitan ng bibig. Ang komposisyon ng gamot para sa white death ay naging medyo masalimuot, kaya nahihirapan si Palma na tumpak na mailarawan ito dahil kapag nabigo ito, buhay ng Reyna ang nakataya. Habang iniisip ang lahat ng mga bagay na ito, biglang nagulat si Palma sa pagdating ni Luis, ang anak ng Reyna, na mukhang malungkot nang makita ang kanyang ina, na hindi pa gumagaling. Dahil sa kalungkutan na iyon, hindi napigilan ni Palma ang balak na pagalingin siya, kaya't nilapitan niya ito at magalang na humingi ng permiso na pagalingin siya dahil may bagong gamot siya sa kanyang karamdaman. Si Bruno, na nakarinig nito, ay nagutos kay Palma na bumalik sa pwesto dahil walang makakapagpagaling sa Reyna. Gayunpaman, ang kanyang pagkilos ay pinigilan ng Reyna, na pinahintulutan na pagalingin siya ni Palma. Sa isang nakalock na silid, nagsimulang maghanda si Palma sa paghahalo ng gamot habang patuloy na kinakalampag ni Bruno ang pinto, na pinipilit ang kanyang anak na isuko ang kanyang pagsisikap na iligtas ang Reyna. Isang inis na Bruno pagkatapos ay gumamit ng kanyang mahika upang sirain ang pinto. Pagpasok niya ay pinagalitan ni Bruno si Palma na lumilikha ng gamot. Alam na ni Bruno na may white death ang Reyna, kaya naman kinilala ni Palma ang husay ng kanyang ama sa pagdiagnose ng sakit ng walang tulong ng isang banal na mata na katulad niya. Pinaalalahanan ni Bruno si Palma na ang mga white death patients ay hindi magagamot kaya labis silang nagdurusa. Gayunpaman, iginiit niyang gawin ang gamot at sinabing dapat din inumin ng kanyang ama ang gamot. Si Bruno na lalong naging emosyonal ay ginamit ang kanyang staff at naghanda sa pag-atake. Gayunpaman, sinubukan ni Palma na pakalmayan ang kanyang ama dahil ayaw niyang sirain ni Bruno ang silid. Bigla siyang inatake ni Bruno ngunit sa taglay niyang kapangyarihan ay nagawa ni Palma ang mahiwagang barrier na ikinagulat ni Bruno, dahil hindi gumamit ng staff o spells ang kanyang anak sa paggawa ng barrier. Pagkatapos ay ibinigay ni Palma ang kanyang kwaderno kay Bruno kasabay ng pagpapaliwanag na ito ang bagong kaalaman na napanaginipan pa niya nang tamaan siya ng kidlat. Tiningnan ni Bruno ang libro at napansin niya ang isang sagradong simbolo sa braso ni Palma. Pagkatapos ay naniniwala siya na ang kanyang anak ay nakatanggap ng isang paghahayag mula sa Yakuza God. Paliwanag ni Palma kung magiging matagumpay ang concoction ng gamot, nanaisin niyang itaas ang magandang pangalan ng kanyang ama sa palasyo. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Bruno at ipinunto niya na si Palma ay dapat na managot para sa kanyang sariling komposisyon dahil ang Reyna ay itinaya ang kanyang buhay upang magtiwala sa kanya. Iyan ang responsibilidad at pagmamalaki ng isang pharmacist. Sa kalaunan, tinanggal ni Palma ang kanyang mga pader at ipinaalam sa kanyang ama na ang kanyang anak ay may positibong elemento ng tubig. Si Palma, natapos na sa paggawa ng gamot, ay pumasok sa silid ng Reyna na may suot na mask. Si Claude, na nakakita nito, ay lumapit sa kanya at sinubukan siyang harangan. Nang makita ng Reyna na hinaharangan niya si Palma, pinagalitan niya si Claude at hiniling kay Palma na dalhin ang gamot. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Claude si Bruno at tinanong kung hindi niya sinubukang pigilan ang kanyang anak. Mahina hong sagot ni Bruno na naniniwala siya sa mga kakayahan ng kanyang anak na maaaring higit pa sa kanilang lahat. Bago ipaliwanag ni Palma ang epekto ng concoction, nais niyang magpakita ng sample ng plema ng Reyna gamit ang mala-microscope na device na ginawa niya. Nagulat ang Reyna nang makita ito, pagkatapos ay hiniling na makita ang nilalang sa tool. Ipinaliwanag ni Palma na ito ay isang maliit na organismo na naging sanhi ng White Death. Ang nilalang ay isang bacterium na nahawa sa Reyna. Kung ang gamot ay regular na iniinom sa loob ng 6 na buwan, maaaring siya ay ganap na gumaling. Pagkatapos ay hiniling ni Palma sa Reyna na uminom ng gamot, at mula sa araw na iyon, diretso na itong mga siwa sa kanya upang uminom ng gamot araw-araw.
Sinabi niya na handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanyang paggaling. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam ni Palma sa lahat na kung mapatunayang matagumpay ang bagong gamot, maaaring magamot ang White Death. Kaya, hindi na nila kailangang matakot sa sakit. Ang mga tao doon ay tila masigasig na marinig ang kanyang paliwanag at hiniling sa kanya na ipaliwanag ang bagay ng detalyado. Pinuri pa ng ilan ang kanyang sagradong pamamaraan bilang hindi pangkaraniwan para sa paggawa ng isang microlens. Nang marinig iyon, ipinaliwanag ni Palma na hindi ito isang banal na pamamaraan ngunit madali itong gawin. Handa siyang ibahagi sa kanila ang kanyang disenyo. Habang pauwi, paminsan-minsan ay sinusulyapan ni Bruno ang anak. Napagtanto niyang paulit-ulit niyang sinasabi kay Palma na laging magkaroon ng konsensya sa bawat pasyente niya, ngunit hindi niya ginawa ang ganoon para sa kanyang anak. Maging siya ay hindi alam kung ano ang iniisip at nararamdaman ng kanyang anak araw-araw. Matapos matanggap ang gamot na concoction mula kay Palma, nagpasalamat at pinuri ni Bruno ang kanyang anak dahil sa kanyang pambihirang kakayahan. Sinabi ni Palma na pinuri ng kanyang ama, na bagaman malawak ang kanyang kaalaman, hindi niya alam kung paano haharapin ang mga namamatay na pasyente gaya ng ginawa ng kanyang ama. Dahil doon, bilang isang taong nagpursige ng pharmaceutical at medical sciences, hiniling ni Palma sa kanyang ama na patuloy siyang gabayan. Si Bruno na tila na antig sa sinabi ng anak ay pumayag sa kanyang kahilingan. 3 buwan pagkatapos ng pagpapatawag ng palasyo, sinabi ni Bruno kay Palma na isang kinatawan mula sa Novartlove University ang pumunta sa kanilang bahay, at hiniling sa De Medici's family na i-publish ang prescription para sa White Death medicine na kanyang natuklasan. Nagdahilan tuloy si Bruno para umuwi ang mga kinatawan ng universidad dahil sigurado siyang milagro mula sa Yakusin God ang gamot kaya hindi na ito kailangan pang ituro sa ibang tao. Gayunpaman, iba pala ang opinyon ni Palma. Sinabi ni Palma na ang gamot ay maaaring gawin ng hindi gumagamit ng mga sagradong pamamaraan at isang araw, ilalathala niya ang paraan ng paggawa. Nagulat ang kanyang ama sa narinig. Sinabi ni Palma na ang mahalagang kaalaman ay dapat ibahagi sa lahat. Sa ganoong paraan, nakatitiyak siyang lalabas ang mga bagong tuklas sa larangan ng pharmacist at medical na maaaring makinabang sa lahat. Higit pa rito, ipinaliwanag ni Palma na ito lamang ang kanyang prinsipyo bilang isang pharmacist, at hindi niya itinanggi na ang bawat isa ay may iba't ibang prinsipyo. Sinabi ni Bruno na ang pananaw at prinsipyo ni Palma ay banta sa ilang tao, at bilang ama, naisip niya na may gustong mag-alis kay Palma. Siyempre, hindi lang mga pharmacist ang gustong tanggalin si Palma, kundi ilang individual na sadyang nagdadala ng White Death sa palasyo. Ipinaliwanag ni Bruno na nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa mga taong gustong palitan ang posisyon ng reyna sa imperyo, kaya gumawa sila ng plano sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng sakit sa palasyo. Gayunpaman, hindi sigurado si Palma tungkol doon dahil 10% lang ang posibilidad na magkaroon ng sakit. Pagdating ni Palma sa palasyo, masayang sinalubong siya ni Prinsipe Noah at niyaya siyang sundan siya sandali. Sa isang eskinita sa palasyo, sa pabulong, ipinaalam ni Prinsipe Noah na ang reyna ay naghanda ng regalo para kay Palma sa lalong madaling panahon. Tinanong muli ni Prinsipe Noah kung anong regalo ang gusto ni Palma. Inosenteng sinagot niya lang na wala siyang gusto. Pagkarinig nito, tinawag siyang tanga ni Prinsipe Noah dahil maaaring humingi ng pera, titulo, o teritoryo si Palma. Aniya, hindi dapat mag-atubiling sabihin sa kanya ni Palma kung may gusto siya sa hinaharap. Sa pag-iisip tungkol sa hinaharap, sa wakas ay sinabi ni Palma kay Prinsipe Noah na gusto niyang magbukas ng isang pharmacy na nagbibigay ng ligtas at murang mga gamot para sa lahat, anuman ang katayuan sa lipunan. Sa silid ng reyna, pagkatapos ng kanyang nakagawiang pag-inom ng gamot mula kay Palma, pinuri niya ang kanyang bagong gamot, na mabisa dahil gumagaling na ang kanyang kalagayan. Sinabi noon ni Palma na hindi mahuhulaan ng tao ang hinaharap at walang gamot ang makakapagpagaling ng sakit. Biglang sinabi ng reyna na ang mga sinabi ni Palma ay kabaligtaran sa kanyang sinabi nang magbigay siya ng talumpati sa harap ni Claude at ng mga maharlikang manggagamot. Nang marinig iyon ay napangiti na lamang si Palma. Sinabi niya ang mga positibong bagay noong panahong iyon para magkaroon siya ng kumpiyansa sa pagpapagaling. Pinasigla ni Palma ang reyna sa pagsasabing talagang kailangan siya ng kanyang anak na si Prinsipe Luis at marami ang humahanga at nangangailangan sa kanya upang mamuno sa imperyo sa kaharian na ito. Idinagdag ni Palma na hanggat ang mga tao ay tapat sa kanya, ang kanyang pag-iral ay napakahalaga pa rin. Nang marinig iyon, napangiti ang reyna habang pinupuri ang sinabi ni Palma. Aniya, sigurado siyang mabubuhay siya ng mas mabuting buhay at papahalagahan ang bawat araw na lumipas. Gayunpaman, ang reyna ay mukhang nalilito sa kahulugan ng kanyang mga salita, ngunit hindi siya nagpaliwanag at lumabas ng kanyang silid. Makalipas ang ilang buwan, binabati ni Bruno ang reyna, na gumaling na. Pinatawag niya ito dahil may gusto siyang pag-usapan tungkol kay Palma. Kinabukasan, dinala ni Bruno si Palma para dumalo sa engranding seremonya ng imperyo. Nakatanggap pala sila ng parangal mula sa reyna dahil may ambag si Bruno sa pag-aalaga sa kanya sa ngayon at sa kanyang dedikasyon sa pagsasanay sa susunod na henerasyon ng mga pharmacist.
Nakatanggap si Bruno ng isang lugar na tinatawag na Mercehire bilang gantimpala para sa kanyang mga serbisyo sa imperyo. Pinayuhan ng Reyna si Bruno na ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa larangan ng pharmacist. Pagkatapos noon, ipinatawag niya si Palma at formal na ginawang pharmacist of the empire habang nag-flash ng badge. Hindi lamang iyon, ngunit partikular na pinahintulutan siya ng Reyna na magtayo ng isang pharmacy sa kabisera ng imperial. Kinabukasan, nagulat si Palma sa pagdating ng mga sugo ng Reyna na tutulong sa kanya sa paggawa ng apothecary. Kahit hindi pa siya handa, inutusan sila ng Reyna na itayo ang pharmacy sa araw na iyon. Maya-maya, dumating si Ellen doon dahil inimbitahan siya ni Bruno na tulungan si Palma na magtayo ng pharmacy. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang mga plano tungkol sa pharmacy na gusto niya. Si Palma, na hindi pa nakakapagdesisyon sa disenyo at konsepto ng pharmacy na nais niyang itatag, ay nais lamang niyang pag-isipan pa ito habang bumibisita sa iba't ibang pharmacy. Gayunpaman, ang isa sa mga sugo ng Reyna, si John, ay nagsabi kay Palma na ang pharmacy ay dapat itayo ayon sa gusto niya, kung hindi, sila ay magkakagulo kung hindi siya magbibigay ng mga tagubilin. Sa kalaunan, nagsimulang gumuhit ng mga sketch ng apothecary building, at sinabi ni Ellen na papayagan ito ng Reyna na muling itayo kung hindi nagustuhan ni Palma ang sketch mamaya. Makalipas ang ilang araw, nakitang halos tapos na ang gusali ng pharmacy nang magpasalamat si John kay Palma dahil talagang nakatulong ang kanyang mga detalyadong plano para mabilis matapos ang kanilang trabaho. Pagkatapos ay tinanong ni John ang pangalan ng dispensaryo ni Palma. Noong una, isinasaalang-alang ni Palma na pangalanan ang kanyang pharmacy na De Medicis, ngunit ayaw niyang hayagang gamitin ang pangalan ng pamilya. Gayunpaman, hindi maikakaila na natutuwa siya na natupad na ang kanyang pangarap na makapagtayo ng sarili niyang pharmacy. Kahit na hindi niya inaasahan na sa ibang mundo pala ito matutupad. Narinig ni John ang pagbulong ni Palma at inakala niyang pinangalanan niya ito ng Parallel World Pharmacy, kaya tumawag siya ng sign maker para itatak ang pangalan. Makalipas ang ilang araw, nang dumating si Ellen upang tingnan ang pharmacy, na ngayon ay may karatula sa harap nito, pinuri niya si Palma sa ngalan ng pharmacy. Gayunpaman, itinanggi niya ito at sinabing ang pangalan ay nagbunga ng hindi pagkakaunawaan. Huminahon si Ellen at sinabing kung ang pangalan ng pharmacy ay nakakuha ng atensyon ng mga tao, at kahit na anong pangalan ang pinili ni Palma, ang pagbubukas ng pharmacy ay hindi makakapigil sa kanya na makipag-away sa Pharmacists Union. Hindi nagtagal, bumisita sa isang pharmacy ang isang nasa middle age na mukhang galing sa isang mayamang pamilya at nagtanong kung sino ang nagmamay-ari ng pharmacy. Sa wakas ay sumagot si Palma na siya ang may-ari. Pagkatapos nito, nagtanong siya tungkol sa kailangan ng lalaki sa pagbisita sa kanyang pharmacy. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Veron at sinabing siya ang pinuno ng Seinfeld Pharmacists Union. Magalang na ipinakilala ni Palma ang kanyang sarili bilang Royal Pharmacist at nagmula sa pamilyang De Medicis. Pagkatapos ay kinukot siya ni Veron sa pagsasabing Candy lang ang kayang ibenta ng pharmacy dahil napakabata pa niya. Si Ellen, na narinig ang sinabi ni Veron, ay mukhang inis na inis at tila handa ng makipaglaban. Nang makita ang ugali ng kanyang guro, sinubukan ni Palma na pakalmayan si Ellen, at ngumiti kay Veron habang sinasagot na nagbibenta siya ng throat tablets na may substance na katulad ng candy. Si Palma, na nakakaalam na hindi gusto ni Veron ang gusali ng kanyang pharmacy, ay nagtanong kung dapat ba siyang sumali sa guild kung gusto niyang magbukas ng isang pharmacy. Sumagot si Veron na hindi tumatanggap ang guild ng mga miyembro ng Maharlika, ngunit isasaalang-alang niya ito kung gusto ni Palma na sumali. Ikinatwiran niya na ang kanyang guild ay hindi nagbibenta ng mamahaling gamot tulad ng ginagawa ni Palma. Itinanggi ito ni Palma at sinabing ibebenta niya ang gamot sa murang halaga. Si Ellen, sawa na sa mga sinabi ni Veron, ay tuluyang nainis at sinabi sa kanya na maging tapat kung gusto niyang sirain ang tindahan ni Palma dahil handa itong labanan siya. Katwiran ni Veron, pumunta lang siya para kumustahin ito. Ilang sandali matapos ang kanyang mga salita, umalis siya sa venue. Nang nasa bahay, iniisip pa rin ni Palma ang taong bahala sa pananalapi sa pharmacy. Sa hapon, malungkot si Blanche at ang mga kasambahay dahil nagdesisyon si Cedric na magretiro dahil gusto niyang gumaling ang kanyang tuhod. Actually, gusto pa sana ni Cedric na magtrabaho sa bahay, pero hindi na pwede ang lagay ng tuhod niya. Dahil alam niyang gugustuhin pa niyang magtrabaho kung malusog ang kanyang mga tuhod, hiniling siya ni Palma na magtrabaho sa kanyang pharmacy bilang isang accountant. Pagkatapos noon, hiniling niya sa kanyang ama na payagan si Cedric na magtrabaho kasama niya sa pharmacy dahil accounting ang background ni Cedric. Nang marinig iyon, pumayag si Bruno sa kahilingan ng kanyang anak at tinawagan si Simon para magdala ng regalo kay Palma na naging kaban pala ng ginto bilang panimulang kapital para sa pagpapatayo ng sariling pharmacy. Matapos ang ilang araw, sa wakas ay pinasinayaan na ang pharmacy ni Palma. May mga taong ayaw sa pagkakaroon ng pharmacy, na inaakala nilang gusto lang maglaro ni Palma sa pag-aaksaya ng pera ng kanyang mga magulang para pagbuksan sila. Isang buwan matapos buksan ang pharmacy, hindi naabot ng mga resulta ang inaasahan ni Palma. Sinabi ni Ellen na ang mga karaniwang tao ay karaniwang pumupunta sa isang pharmacy na nakatuon sa mga karaniwang tao.
Samantala, ang mga maharlika ay karaniwang nagpapatawag ng isang manggagamot sa kanilang tahanan. Pagkatapos ay nagsimulang mag-isip si Palma kung paano mahikayat ang mga tao na bisitahin ang kanyang pharmacy. Kasabay nito, biglang dumating si Charlotte habang nagsasabi ng isang magandang balita. Upang malaman kung ano ang iniisip ng mga residente tungkol sa pharmacy ni Palma, nakolekta niya ang isang survey na ibinahagi niya ng nakikipag-chat sa kanila. Pagkatapos ay inihayag ni Charlotte ang mga resulta ng survey na ginawa niya sa 100 residente ng Imperial Capital. Ang unang bagay na nag-alinlangan sa mga mamamayan na bisitahin ang pharmacy ni Palma ay ang Imperial Crest na kitang-kita na nakadisplay sa harap ng pharmacy, na tila nakatakot sa maraming tao. Bukod pa riyan, hindi alam ng mga residente kung paano makipag-usap sa mga maharlika sa takot na mapag-alitan sila. Tapos may mga nagsabing wala silang maayos na damit para pumunta sa tindahan ng maharlika, kahit na walang pakialam si Palma doon. Tapos medyo nakakatakot sa mga residente ang guard sa pinto, at huli, wala silang tiwala sa pagbili ng gamot sa isang pharmacy dahil 10 taong gulang na bata ang may-ari. Di nagtagal, ininumungkahi ni Cedric na ipakita ang mga presyo ng gamot at mga bayarin sa inspection partikular sa harap ng tindahan. Ngunit sinabi ni Charlotte na ang ilang mga residente ay hindi marunong magbasa, kaya kailangan nilang mag-isip muli tungkol sa mga paraan upang maakit ang mga customer at mapabuti ang serbisyo. Isang matandang lalaki na nagngangalang James, ang unang customer sa pharmacy, ay bumalik upang bisitahin ang pharmacy at bumili ng 3 sea candy. Si James, na ilang beses nang nagpunta sa pharmacy, ay nagpapakurious kay Palma at nagtataka kung siya ay isang mandaragat dahil palagi siyang bumibili ng sea candy na gumaganap upang maiwasan ang scabies at naglalaman ng vitamin C na kailangan ng mga mandaragat. Nang marinig ang tanong na ito, hindi sumagot si James at sa halip ay umalis, sinabing may appointment siya sa iba. Hindi nagtagal, lumabas si Palma sa pharmacy at hindi sinasadyang nakita niya si James na magkakasamang nakikipag-usap sa ilang tao. Nagulat si Palma sa pagbisita ng kanyang mga magulang, na nagbalat kayo na nakasuot ng maskara dahil gusto nilang personal na bisitahin ang kanyang pharmacy. Humingi ng pahintulot si Bruno na tumingin sa paligid ng pharmacy, at masigasig na sinamahan at pinaliwanagan ni Palma ang kanyang mga magulang. Sa unang palapag ay isang lugar para sa pagbibenta ng mga gamot, isang silid para sa paglalaan ng mga gamot, at isang silid ng paghihintay para sa mga customer. Pagkatapos, ang ikalawang palapag ay isang treatment at restroom para sa mga pasyente, may 4 na kama at isang isolation room na may mga bathroom facility. Sa ikatlong palapag, mayroong isang employee room para makapagpahinga na nilagyan din ng kusina. Habang ang ika-apat na palapag ay ginagamit para sa laboratorio, kung saan si Palma ay gumagawa ng mga gamot. Nagkomento si Bruno na medyo maganda ang pharmacy at nagtanong tungkol sa mga customer dahil wala siyang nakitang maharlika, mga ngalakal, o karaniwang tao na dumarating. Prangkahan na sinabi ni Palma na nag-iisip sila ng mga paraan para maakit ang mga mamimili para maging komportable silang bumili ng gamot doon. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Beatrice na magbenta si Palma ng mga pampaganda sa mga maharlika. Kung ang mga pampaganda ay kilala sa mga maharlika at mabibili sa murang halaga, gagamitin din ito ng mga karaniwang tao. Nang marinig ang payo ng kanyang ina, tinanong ni Palma kung anong mga pampaganda ang karaniwang ginagamit ng mga maharlika. Sumagot si Beatrice na noon pa man ay interesado na siyang gumamit ng mga kosmetikong produkto na maaaring magpaganda ng balat na may mabango at pangmatagalang amoy. Iminungkahi ni Bruno na huwag magbenta ng bleaching powder si Palma dahil naglalaman ito ng mga delikadong metal tulad ng white lead at mercury chloride, at malalanghap sa bibig at ilong, kaya dapat maging maingat ang mga tao sa paggamit nito. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, may dumating na lalaki sa pharmacy at sinabi sa kanila na isang maharlika na babae na nagngangalang Chloe ang biglang nahimatay. Nang marinig ito, sumugod si Palma para tingnan ito. Pagdating sa lugar, sinabi ni Palma sa kasambahay ni Chloe na siya ang pharmacist ng palasyo, at sa wakas ay pinayagang pumasok sa karwahe ng kabayo, kung saan siya nagpapahinga. Sa kanyang banal na mga mata, masasabi ni Palma na si Chloe ay hindi dumaranas ng anumang karamdaman at ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay sanhi ng ilang mga hiwa sa kanyang braso, na nagsimulang maging impeksyon. Sa wakas, sinabi ni Palma sa kanyang kasambahay na walang sakit si Chloe ngunit nanghihina lang siya dahil katatapos lang niyang magpa-bloodletting method. Nang marinig iyon, hindi makapaniwala si Chloe dahil isang pinagkakatiwala ang manggagamot ang gumawa nito. Muling ipinaliwanag ni Palma na kung siya ay dumudugo kahit na hindi siya dumaranas ng sakit na may malaking bilang ng mga hiwa, siyempre, maaari itong magdulot ng impeksyon. Pagdating sa pharmacy, tapat na sinabi ni Chloe, anak ng Marquis de Chatelon, isang kilalang negosyante sa kabisera, na tinanggihan siya ng lalaking gusto niya dahil gusto daw niya ang mga puting babae. Iniisip ni Chloe ay sasabihin ng lalaki na gusto siya nito kapag pumuti na ang balat nito, kaya desidido siyang gawin ang bloodletting method. Sinabi sa kanya ni Palma na ang labis na pagdurugo ay maaaring maging banta sa buhay. Nagbigay siya ng syrup para gumaling sa anemia, at gamot para sa impeksyon habang ipinapaliwanag na ang gamot ay dapat inumin 3 beses sa 1 araw, ito ay umaga, hapon, at gabi.
Hindi rin nakakalimutan, pinayuhan ni Palma si Chloe na itigil na ang paggamit ng whitening powder dahil maaari nitong ilagay sa panganib ang kanyang kalusugan. Habang umiiyak ay sinagot niya na hindi niya kaya dahil gusto niya laging maganda sa harap ng lalaking gusto niya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Charlotte si Palma na gumawa ng isang bagay para kay Chloe, at sa wakas, naalala niya ang isang powder foundation na maaaring magpaputi ng balat at may ligtas na sangkap. Tutulungan daw niya si Chloe at hiniling na bumisita sa pharmacy sa loob ng isang linggo. Makalipas ang ilang araw, ginugulat ni Palma ang lahat sa pharmacy dahil sobrang puti ng mukha nito. Sinusubukan niya pala ang isang powder na ginawa niya para kay Chloe. Ang mga pampaganda na kanyang ginagawa ay ligtas para sa kalusugan. Wala itong lead o mercury compound dahil gawa ito sa mga natural na sangkap at mabuti para sa balat. Nagtataka, nagtanong si Ellen tungkol sa lead at mercury. Ipinaliwanag ni Palma na ang whitening powder na kasalukuyang available ay naglalaman ng lead at mercury na lubhang nakapipinsala sa katawan. Kung ang dalawang sangkap ay masyadong hinihigop ng katawan, maaari itong makapinsala sa nerve tissue o kidney. Pagkatapos ay plano ni Palma na ipaalam sa Reyna ang tungkol sa mga panganib ng naturang mga pampaganda. Makalipas ang isang linggo, bumalik si Chloe sa pharmacy para kunin ang kanyang mga pampaganda. Hiniling ni Palma na hugasan muna ang kanyang mukha, pagkatapos ay maglagay ng moisturizer at whitening powder. Noong una, medyo nagulat si Chloe dahil hindi naman pulbos ang ginamit gaya ng ginamit niya noon. Ipinaliwanag tuloy ni Palma na sadyang ginawa niya itong parang cream para madaling ilapat sa balat na maaaring makaiwas sa sunburn. Ang nilalaman ng titanium oxide sa cream ay maaaring magpakita ng UV rays. Pagkatapos maglagay ng cream, tinulungan ni Ellen si Chloe na maglagay ng loose powder, at namangha siya dahil kumikinang ang mukha niya sa loose powder. Ginawa ni Palma ang pulbo upang magmukhang maputi at kumikinang na parang niebe ang mukha ng gumagamit sa araw ng umaga. Buti na lang at nagustuhan talaga ni Chloe ang produkto. Hindi lang iyan, inirerekomenda ni Palma na linisin niya ang kanyang mukha, na buong araw nang gumagamit ng makeup, gamit ang makeup remover na naglalaman ng mga sangkap na magpapalusog sa balat. Kung regular niya itong ginagamit, mas puputi ang kanyang balat, kahit na hindi siya naglalagay ng powder. Si Chloe, na sobrang nasiyahan sa lahat ng mga produktong ibinigay ni Palma, ay nagpasalamat sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang e-promote ni Palma ang mga pampaganda nito sa publiko. Nagdala si Charlotte ng isang basket ng kanyang mga pampaganda at sinimulang e-promote ang mga ito sa mga tao. Kinumpirma niya na ang pinakabagong mga kosmetiko ay napakapopular sa mga maharlika at ipinaliwanag na ang mga pampaganda na ito ay mga produkto ng pangangalaga sa balat na maaaring magpaputi at magpalusog sa balat sa abot-kayang presyo. Ang ilang mga kababaihan ay naging interesado sa mga pampaganda na ito at binili ang mga ito. Hindi lang iyan, sa mga cosmetic packages na ibinibenta ni Palma, may mga picture guide na madaling intindihin kaya naman magagamit ng mga hindi marunong magbasa. Matapos maging matagumpay at kilala sa publiko ang cosmetic sales ni Palma, sa kalaunan, maraming tao ang nagsimulang bumili ng mga gamot at kosmetiko sa Parallel World Pharmacy ni Palma, dahil nagbibigay ito ng mga produktong madalas ginagamit ng mga maharlika sa medyo mababang presyo. Kung tutuusin, dahil sa dami ng bumibili na dumarating, madalas ay hindi na nakukuha ni Chloe ang kanyang mga pampaganda dahil sold out na ang mga produktong ito. Humingi ng paumanhin si Palma at sinabing hindi makaagapay ang kanilang produksyon sa dami ng request. Iminungkahi ni Chloe kay Palma na magtayo ng isang independenteng subsidiary para sa mga pampaganda. Sinabi niya na handa siyang tustusan ang pagtatayo ng kumpanya at pag-recruit ng mga pharmacist, ngunit ang kumpanya ay mananatiling pag-aari ni Palma. Lumalabas na handang tumulong si Cedric sa administrasyon para maitatag ang kanyang subsidiary. Nang marinig ang paliwanag na iyon, sa wakas ay pumayag si Palma. Pagkalipas ng ilang araw, nabuo ang ikalawang sangay ng Parallel World Pharmacy na pinangalan ng MedIQ, na dalubhasa sa paggawa ng mga kosmetiko, na medyo ikinagulat ni Palma dahil napakabilis ng proseso. Kinuha pa ni Chloe ang pinakamahuhusay, pinakamaykaranasan, at may kaalaman sa medikal na babaeng pharmacist na natapos ang mga kontrata dahil kinailangan nilang manganak. Tumalabas na hindi na muling makapagtrabaho ang mga babaeng pharmacist pagkatapos manganak kaya naman karangalan nilang makabalik sa trabaho. Isang araw, nagpa siya ang pamilya de Medicis na pumunta sa Mershire, ang teritoryong ibinigay ng Reyna kina Bruno at Palma para sa matagumpay na pagpapagaling sa kanya. Ang Mershire ay isang sikat na daungan ng kalakalan na ginamit bilang gateway sa imperyo. Ang lugar na ito ay ang pinakamalaking producer ng mga herbal na halaman na napakahalaga para sa isang pharmacist. Kasalukuyang tinatalakay ni Bruno at ng kanyang mga tauhan ang mga ulat ng trade accounting sa nakalipas na 5 taon. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan ang tungkol sa isang kumpanya ng kargamento sa East Indian mula sa Netherlands Kingdom na nanloloko para maiwasan ang pagkolekta ng buwis. Nang marinig ang ulat, inatasan ni Bruno ang kanyang mga nasasakupan na pag-usapan ito sa kumpanya upang mapababa ang shipping rates at mas madaling maihatid ang mga bilihin.
Habang nagpapatuloy ang meeting, biglang pumasok si Palma sa meeting room para makipagkita sa kanyang ama. Ang katulong ng kanyang ama, na nakakita sa kanya, ay ininungkahi na bisitahin niya ang sikat na Mershire Beach, na napakaganda. Nang marinig ito, nagpaalam si Palma na pupunta sa dalampasigan matapos sabihin ng kanyang ama na huwag lumangoy sa dagat ng mag-isa. Pagdating sa beach, nakita ni Palma si Blanche na naglalaro ng buhangin kasama si Charlotte. Pagkatapos ay humingi sila sa kanya ng pahintulot na lumangoy sa dagat. Gayunpaman, pinagbawalan niya silang lumangoy sa dagat dahil binalaan siya ng kanyang ama. Nang marinig ito, nakiusap si Blanche sa kanyang kapatid na payagan siyang lumangoy at nangakong hindi na siya lalangoy masyadong malayo sa dalampasigan. Nang makita ang nakakaawang ekspresyon ng kapatid ay pumayag na rin ito kaya naman masayang umalis ito. Habang naglalakad si Palma sa dalampasigan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Ellen na naghahanda sa paglangoy sa dagat. Pagkatapos nito, nakaupo siya sa dalampasigan at tinitingnan si Blanche, na nagpapaalala sa kanyang nakababatang kapatid na babae mula sa nakaraan na lumangoy sa dagat taon-taon. Naalala niya ang panahong nagalit ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil hindi ito marunong lumangoy sa dagat dahil sa sakit nito. Biglang napasulyap si Palma sa alon. Sumugod siya sa paglangoy nang si Blanche ay papalayo ng papalayo. Ngunit habang palayo si Blanche, nagpanik at sumigaw si Palma, na nagdulot ng kakaibang kapangyarihan na lumabas sa loob niya. Hindi niya sinasadyang lumikha ng tuyong lupa sa gitna ng karagatan upang iligtas siya. Himala, parang pinipigilan ang tubig dagat at gumawa ng harang para hindi sila malunod. Tila namangha sa kapangyarihan ni Palma si Ellen na nagkataong nandoon matapos habulin si Palma. Matapos matagumpay na dalhin si Blanche sa dalampasigan, tinignan ni Palma, na nag-aalala para sa kanyang nakababatang kapatid na babae, ang kanyang kalagayan gamit ang kanyang mga mata. Buti na lang at hindi gaanong nakainom ng tubig si Blanche. Namangha pa rin, tinanong siya ni Ellen tungkol sa kapangyarihang ito, ngunit hindi maintindihan ni Palma. Nakonsensya siya sa pagpayag niya kay Blanche na lumangoy sa dagat, ngunit inaliw siya ni Ellen, sinabing mahusay ang ginawa niyang pagliligtas kay Blanche. Sa gabi, nag-iisip si Palma dahil naalala niya ang oras na balak niyang alisin ang mga molecule ng tubig dagat. Kung medyo na late siya, maaaring naalis niya sina Blanche at Ellen na may mga molecule ng tubig sa katawan. Naisip niya na normal lang para sa mga tao na matakot sa kanyang hindi makatwirang lakas. Nang makitang hindi natutulog si Palma, tinanong ni Charlotte kung may kailangan siya. Sumagot si Palma na wala siyang kailangan at sinabihan siyang matulog. Gayunpaman, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tanungin si Palma tungkol sa pangyayari sa dalampasigan. Pagkatapos ay sinabi ni Palma na gusto niyang huwag matakot si Charlotte sa kanya pagkatapos makita ang kanyang banal na pamamaraan. Tila nakita niya ang isang napakatakot na Charlotte sa dalampasigan pagkatapos nitong makita ang lakas nito. Si Charlotte, na nakonsensya, ay humingi ng tawad at sinabing ang kanyang banal na pamamaraan ay hindi pangkaraniwan at matapang na tinulungan si Blanche, kahit na siya ang dapat tumulong kay Blanche, hindi siya. Gayunpaman, binigyang katwiran ni Palma ang ginawa ni Charlotte dahil alam niyang hindi marunong lumangoy si Charlotte. Masaya raw siya na nananatili si Charlotte sa dalampasigan at hindi inilalagay sa panganib ang sarili. Kahit na si Blanche ay ang kanyang paboritong maliit na kapatid na babae, itinuring niya si Charlotte na kasinghalaga ng kanyang pamilya. Nang marinig iyon, labis na naantig si Charlotte sa mga sinabi nito, at nagpapasalamat siya dahil pakiramdam niya ay iniligtas siya ni Palma. Sa isang simbahan, nakita ang isang lalaking nagngangalang Salomon na nagulat nang marinig ang ulat mula sa kanyang kasamahan na nagsabing mayroong isang batang walang anino na kayang magbura ng tubig dagat ng walang staff. Nalaman nila ang balita mula sa isang orphanage sa Mershire na nakakita sa nangyari. Sa una, hindi nila sineseryoso ang kwento ng bata hanggang sa makalipas ang ilang araw, isang orphanage caretaker ang pumunta sa lokasyon at natagpuan ang mga labi ng isang hindi pangkaraniwang sagradong pamamaraan. Pagkatapos nito, hiniling ni Salomon sa isa sa kanyang mga tauhan na nagngangalang Joseph na magbigay ng utos sa lahat ng diocese sa Sanfluv Empire na hanapin ang batang walang anino. Dapat daw nilang tapusin ang bata dahil hindi ito tao. Pagkatapos ng isang linggong bakasyon sa Mershire, hindi inaasahan ni Palma na magiging mas abala ang pharmacy kaysa dati. Maya-maya pa ay may nakita siyang dalawang lalaki na mukhang kahinahinala, at nang lapitan niya ito ay naglakad na lang sila palayo. Pagkatapos ay tinalakay ni Palma ang dalawang kahinahinalang lalaki kasama si Ellen at ang iba pa. Naisip niya na baka magka-interes ang dalawang misteryosong lalaki kay Palma habang ipinapaliwanag na iba ang hitsura ng puting robe na suot ng dalawang misteryosong lalaki sa mga guild sa bayan. Dagdag pa ni Ellen para silang mga pari mula sa isang simbahan sa labas ng empire. Pagkatapos noon ay napag-usapan na ito ni Palma at ng iba pa sa mga guards para mas maging alerto sila para walang mangyari sa mga customer. Kinabukasan, nang bubuksan na sana ng isang gwardya ang tarangkahan ng pharmacy, biglang, isang karwahe na hinihila ng kabayo ang pumasok sa pharmacy. Nagmamadali ang gwardya upang iulat ito kay Bruno, na galit na may isang grupo ng mga tao na sinusubukang guluhin ang negosyo ng kanyang anak.
Hindi lang iyon, maaari nitong ilagay sa panganib ang kaligtasan ng kanyang pamilya at ng mga nasa paligid ng pharmacy. Balak ni Bruno na iulat ang pangyayari sa Reyna dahil may kutob siya na hindi lang nila gustong sirain ang pharmacy ni Palma kundi saktan ang kanyang bunsong anak. Tinanong ni Bruno si Palma kung may hinala siya dahil ang pag-atake ay isang deklarasyon ng digmaan sa pamilya de Medicis. Sa totoo lang, naisip ni Palma si Veron, ang chief apothecary, pati na rin ang mga taong nakasuot ng puting damit na pumunta sa pharmacy ilang araw na ang nakakaraan. Gayunpaman, hindi ito sinabi ni Palma sa kanyang ama dahil hindi maganda ang pagbibintang ng walang ebidensya. Sumagot siya na aalamin niya. Pinayuhan ng kanyang ama si Palma na manatiling alerto dahil hindi magdadalawang isip ang kanilang mga kalaban na gumamit ng iba't ibang paraan para sirain ang pamilya de Medicis. Pagkatapos nito, sumugod si Palma sa pharmacy at nakakita ng nasirang pharmacy matapos ang insidente. Ganunpaman, nakahinga siya ng maluwag na walang nasugatan. Pagkatapos ay sinabi ni Cedric kay Palma na pinakiusapan niya sina Ellen at Charlotte na dalhin ang ilan sa mga gamot sa MedIQ para makapaghatid pa sila ng gamot sa mga mamimili kung may dumating na customer sa araw na yun. Biglang dumating si James sa pharmacy kasama ang ilang kabataang handang tumulong kay Palma sa paglilinis ng lugar. Sinabi ni James na nagustuhan ng mga kabataan ang si Candy sa pharmacy ni Palma. Dahil alam niyang may handang tumulong sa kanya, laking pasasalamat ni Palma. Bukod pa riyan, ilang residenteng nakatira malapit sa pharmacy ang dumating para tulungan siya. Hindi nagtagal, biglang dumating sa pharmacy ang isang babae at pinakiusapan si Palma na tingnan ang kalagayan ng kanyang ama na matagal nang walang malay dahil sa init. Nang marinig ito, inutusan siya ng lahat ng tumutulong sa kanya sa pharmacy na tulungan ang babae. Ganoon din ang sinabi ni Cedric at tiniyak niya kay Palma na kaya niyang bantayan ang lahat ng nagtatrabaho. Hindi nagtagal, kinuha ni Palma ang kanyang medical equipment box at sumakay ng kabayo papunta sa bahay ng babae, na malayo sa lungsod. Sa daan, itinuro ng babae ang isang parang na nagpilit sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa paglalakad. Nang tatanungin na sana muli ni Palma ang direksyon at nang lingunin, nawala na pala ang babae. Hindi nagtagal, biglang pinalibutan si Palma ng grupo ng mga lalaki na nakasuot ng puting robe sa pangunguna ni Salomon. Napagtanto niya na maaaring inutusan ni Salomon at ng kanyang mga tauhan ang babae na Ephraim siya. Pagkatapos ay nagtanong si Salomon tungkol sa pagkakakilanlan ni Palma habang kinukumpirmo na si Palma ang batang binanggit ng kanyang mga nasasakupan kanina, pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na siya at ang kanyang grupo ay ang mga Inquisitor ng Diocese of Panactios, ang nangungunang relihiyosong orden ng San Fluve Empire. Naalala tuloy ni Palma ang mga salita ni Ellen tungkol sa Diocese of Panactios na may higit na autoridad sa larangan ng relihiyon kaysa sa Reyna. Tinukoy nila ang mga protector gods at sacred techniques para sa mga bagong silang at binigyan sila ng pirages. Bilang karagdagan, mayroong isang grupo sa loob ng orden na ang trabaho ay paksain ang masasamang espiritu at mga heretical people, tulad ni Salomon at ng kanyang grupo. Inakusahan ni Salomon si Palma bilang isang masamang espiritu na nakabalat kayo bilang isang batang lalaki. Itinanggi ito ni Palma at sinabing tao siya. Ngunit hindi naniwala si Salomon sa kanyang sinabi at inutusan ang kanyang mga tauhan na bumuo ng isang magic seal na madaling nasira ni Palma. Pagkatapos ay sinubukan ni Palma na kumbonsihin si Salomon at ang kanyang grupo na siya ay hindi isang masamang espiritu, ngunit inaatake pa rin nila siya sa lahat ng paraan na posible, ngunit madali niyang naiiwasan ang lahat ng kanilang mga pag-atake. Nang makitang ang lakas ni Palma ay higit sa isang ordinaryong tao, inutusan ni Salomon ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Noong una, ayaw lumaban ni Palma, ngunit dahil matigas ang ulo ng mga tao, sa wakas ay ginamit niya ang kanyang lakas para mahulog si Salomon mula sa kanyang kabayo. Hindi nagtagal, biglang lumitaw ang Diyos na si Yakyusen bilang si Palma, na nagsabi sa kanila na itigil na ang pag-atake sa kanya dahil naparito siya sa mundong ito hindi para lumaban kundi para gamitin ang kanyang kapangyarihan para magpagaling ng iba. Kasabay nito, napansin ni Salomon at ng grupo ang sagradong marka sa braso ni Palma, isang sagradong simbolo ng isang Diyos ng walang limitasyong kapangyarihan. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Salomon at ng kanyang grupo na ang walang anino na katawan at ang sagradong simbolo ng Diyos ng Yakyusen ay patunay na si Palma ay talagang isang pagkakatawang tao ng isang Diyos. Ang paglitaw ng Yakyusen God ay nagpagising sa mga lalaking nakasuot ng puting damit at lumuhad sa harap ni Palma matapos malaman na ang figure sa harap nila ay isang Diyos. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Salomon ang kanyang kasalanan dahil sa mapangahas niyang inatake ang Diyos. Bilang parusa, handang mamatay si Salomon, dahil ang sugat sa pagkahulog mula sa kanyang kabayo ay hindi nagagaling, kaya maya-maya, tiyak na mamamatay ito. Pagkatapos ay humingi ng pahintulot si Salomon kay Palma na tapusin ang kanyang buhay sa lugar. Pinipigilan ni Palma, na bumalik sa kanyang anyo bilang tao, nawakasan ang kanyang buhay, sinabi na gusto niyang mabuhay si Salomon at ang kanyang grupo at hindi na siya guluhin at ang kanyang pharmacy. Paliwanag ni Palma, ayaw niyang dumanak ang dugo dahil sa insidente. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang banal na mata upang makita ang sugat ni Salomon.
Dahil sa insidente, nag-crack ang upper shins ni Salomon at umagos ang dugo dahil sa tama nang mahulog siya mula sa kabayo. Nang makitang medyo malubha ang mga sugat ni Salomon, sinadya ni Palma na operahan siya bago mahawa ang sugat at maaaring ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Pinainom ni Palma si Salomon ng antibiotic para maiwasan ang impeksyon, pagkatapos ay nag-inject ng anesthetic sa likod, nilinis ang sugat, at pinutol ang tissue na hindi na gumagana. Pagkatapos nito, tinahi ni Palma ang sugat at tinakpan ito ng benda. Hiniling ni Palma kay Salomon at sa kanyang grupo na ilihim ang lahat dahil ayaw niyang magdulot ng kaguluhan. Pagkatapos ay pumayag silang ilihim ito, pasalamatan si Palma sa hindi pagpaparusa sa kanila, at iligtas siya. Sinabi noon ni Palma na hindi na nila kailangang isipin yun dahil bilang isang nag-aral ng pharmacy at medisina, normal lang na marami siyang nailigtas na buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, sinabi ni Ellen kay Palma na ang isang bagong hinirang na punong pastor ay dumating sa pharmacy, at ito pala ay si Salomon, na gustong pasalamatan si Palma at bigyan siya ng regalo. Pagkatapos ay sinabi ni Salomon kay Palma na nagpadala siya ng ulat sa pamunuan ng Diocese of Panacthios na walang palatandaan ng kasamaan sa San Luv, at hindi kailanman nagkaroon ng batang lalaki na walang anino. Nang marinig iyon, nagpasalamat si Palma kay Salomon at lubos siyang nabuhayan ng loob na ngayon ay wala nang naghinala sa kanya. Sinabi ni Salomon na siya ay dumating upang humingi ng tawad at magpasalamat kay Palma at nais na bigyan siya ng isang staff. Ang staff ay isa sa mga kayamanan ng Diocese of Panacthios na tinatawag na God of Pharmacist Staff. Bukod sa kakayahang tulungan ang gumagamit na lumaban, ang staff ay maaaring gamitin upang masuri at maging isang daluyan para sa pagpapagaling. Nang hawakan ni Palma ang staff na ibinigay sa kanya ni Salomon, nagliwanag ang staff na nagpapahiwatig na kinilala ng staff ang Diyos ng pharmacy na si Palma. Nang makitang nabighani si Ellen sa staff, hiniling ni Palma kay Ellen na hawakan ang staff. Gayunpaman, hindi mahawakan ni Ellen ang staff. Sinabi sa kanya ni Salomon na ang wand ng Diyos ng parmasya ay hindi mula sa mundong ito, at tanging ang pagkakatawang tao ng Diyos ng parmasya ang maaaring gumamit nito. Kaya naman ang staff ay hindi maaaring hawakan ng mga kamay ng tao. Maging si Palma ay namangha pa rin na maaaring lumutang ang cetro ng pharmaceutical god pagkatapos niyang ipasok dito ang divine power. Sa kabilang banda, palaisipan pa rin pala ang salarin na bumangga sa karwahe na hinihila ng kabayo sa pharmacy dahil hindi kailanman hiniling ni Salomon sa sinuman na gawin ito. Bago umalis si Salomon ay iniabot niya kay Palma ang isa pang bilog na hugis. Ipinaliwanag ni Salomon na isa itong divine suppression charm na magagamit niya para pagtakpan ang kanyang problema upang magkaroon ng anino si Palma kapag naglalakad sa araw. Mukhang masaya si Palma sa pagkakaroon nito dahil noon pa man ay gusto na niyang maglakad kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae at si Charlotte sa araw. Habang hinihintay ni Palma ang kanyang nakababatang kapatid na babae at si Charlotte upang matapos ang pamimili, plano niyang magdagdag ng mga bagong empleyado dahil lalong nagiging siksikan ang kanyang pharmacy araw-araw. Sa kasamaang palad, nahirapan siyang makahanap ng mga maharlikang pharmacist, samantalang ang mga bihasang karaniwang pharmacist ay nakarehistro na sa Apothecaries Guild kaya imposibleng i-recruit sila. Hindi kalayuan sa hinihintay ni Palma ay may pharmacy. Nakita niya ang isang pharmacist na nagpapaliwanag sa isang babaeng customer na ang pharmacy ay hindi nagbibenta ng parehong mga gamot gaya ng Parallel World Pharmacy. Nahihirapan ang babae na kumuha ng gamot sa pharmacy dahil lagi itong abala. Hindi nagtagal, ipinaliwanag ng manager ng pharmacy na nagngangalang Pierre na hindi sila maaaring magbenta ng mga gamot tulad ng mga ibinibenta ng Parallel World Pharmacy dahil hindi nagbigay ng pahintulot ang Pharmacists Union na ibenta ang mga ito. Dahil iisa lang ang Apothecaries Guild sa lungsod na nag-issue ng mga lisensya para sa pagbibenta ng commoner's medicine, ang mga pharmacist ng commoner ay walang magawa, at hindi niya kayang tutulan ang mga patakaran ng Apothecaries Guild na pinamumunuan ni Veron. Nang marinig ito, sinabi ni Palma kay Ellen na gusto niyang bumuo ng medicine mixing guild, upang maibenta ng mga pharmacy ng mga karaniwang tao ang mga bagong gawang gamot ng kanilang mga pharmacy. Sinagot ni Ellen na sa kasalukuyan, ang Parallel World Pharmacy ay mayroon ng isang subsidiary, ang MedIQ, na nangangahulugan na natugunan niya ang mga kinakailangan para sa pagbuo ng isang pharmacists union sa ilalim ng mga regulasyon. Kapag nabuo na ang guild, maaaring sumali ang ibang mga pharmacy sa kanilang guild at ibenta ang mga gamot na ginagawa nila. Umaasa si Ellen na maaprubahan ang mga dokumento ng pharmacists union na isusumite ni Palma para mabawasan ang mga bisita sa Parallel World Pharmacy at mas magaan ang trabaho ng mga empleyado. Pagkalipas ng ilang araw, kitang-kita si Veron na inis na ang Parallel World Pharmacy ay lumaki at lalong naging siksikan sa mga tao. Sa harap ng mga miyembro niya, hindi raw ito magtatagal dahil masyadong mura ang gamot sa Parallel World Pharmacy, kahit ang mga mahihirap ay kayang bayaran ito. Tumango si Vernon at sinabing posibleng gumamit ang Palma Apothecary ng mga sagradong pamamaraan o ginamit ang pera mula sa kanyang ama, na isang kilalang royal pharmacist sa buong mundo, at mula sa Reyna. Nang marinig ang mga reklamo ni Veron, hinatulan ni Fred, na nasa silid, na si Veron ang utak sa likod ng insidente ng karwahe na hinila ng kabayo na pumasok sa Parallel World Pharmacy.
Tinanong niya si Sam, isang kapwa-miyembro ng union sa tabi niya, at sinabi ni Sam na oo. Dagdag pa ni Sam, nagalit si Veron bago opisyal na binuksan ang pharmacy. Pagkatapos, sa harap ng forum, sinabi ni Veron na ang pharmacy ng Parallel World Pharmacy ay pinagmumula ng problema para sa kanila, kaya dapat nilang maalis ito. Dahil doon, pinagbawalan niya ang lahat ng miyembro ng kanyang guild na lumapit sa Parallel World Pharmacy. Kung may lalabag dito, mapapatalsik siya sa union, at kukumpiskahin ang kanyang lisensya sa negosyo. Sa araw, nakita na dinala ni Pierre ang kanyang anak kay Dr. Donald. Ipinaalam sa kanya ni Palma, na nagkataong dumaan, na sarado ang klinika hanggang sa susunod na linggo at tinanong ang kalagayan ni Mary na hawak niya. Hindi sinasadyang nakita ni Pierre ang badge ng Royal Pharmacist at napaiwas ng tingin kay Palma. Napagtanto niya ito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang pharmacist mula sa Parallel World Pharmacy at nag-aalok na suriin si Mary. Noong una, tumanggi si Pierre, ngunit pagkatapos makita ang nakababahala na kalagayan ni Mary, sa wakas ay dahan-dahan siyang tumanggo. Pagkatapos noon, sumugod si Charlotte para ihanda ang lugar ng inspection. Pagdating sa pharmacy, inakay ni Palma si Pierre sa likod ng pinto ng pharmacy. Sa silid ng pagsusuri, si Palma, na nakasuot ng kanyang mask, ay hiniling kay Pierre na ilagay si Mary sa kama. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Pierre na magsuot ng mask. Natarante si Pierre at nagtanong tungkol sa mga gamit na binigay sa kanya ni Palma. Kalmado, ipinaliwanag niya na ang item ay isang mask upang maprotektahan ang mga tao mula sa pagkakaroon ng sakit. Pagkatapos ay napaisip si Pierre sa pamamagitan ng pagtatanong kung ang mga mask ay kapareho ng mga bagay para sa panlunas sa sakit. Nang marinig iyon, sumagot lamang si Palma na may ganoong function ang mga mask. Sa lumalabas, isa pang dahilan kung bakit siya dinala ni Palma sa likod ng pinto ay para hindi ito makahawa ng ibang mga customer. Nagsimula ang pagsusuri ni Mary nang tanungin ni Palma si Pierre ng ilang katanungan tungkol sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ay sinabi ni Palma na si Mary ay may mataas na lagnat, na dehydrate, at nanghihina. Tinanong niya kung may mga seizure ba si Mary sa gabi o wala. Si Pierre, na hinahangaan ang pagiging masinsina ni Palma habang sinusuri ang kanyang anak, ay natauhan at sumagot na si Mary ay nagkaroon ng seizure ng mga 2 hanggang 3 minuto. Pagkatapos, tinimbang niya ito sa pamamagitan ng pagkalkula ng difference sa pagitan ng bigat ni Pierre, na nagdadala kay Mary, at ng kanyang timbang. Ipinaliwanag ni Palma na ang timbang ni Mary ay makakatulong sa kanya na matukoy ang tamang dosis ng gamot dahil kung hindi tama ang dosis, hindi magiging epektibo ang gamot o maaaring magkaroon ng side effect. Nang suriin ni Palma ang temperatura ni Mary, huminto si Pierre at napagtanto na ang karaniwang katutubong pharmacist tulad ng kanyang guild ay karaniwang tinutukoy ang dosis para sa mga maliliit na bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalahati ng dosis ng pang-adult. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang daydream, nagulat si Pierre nang makita si Palma gamit ang kanyang banal na mata upang masuri si Mary, pagkatapos ay ipinaalam niya kay Mary na walang abnormalidad sa kanyang utak. Si Pierre, na curious, ay nagtanong kung ang ginagawa ni Palma ay isang banal na pamamaraan o hindi. Sumagot lamang siya nang maikli sa pagsang-ayon at sinabi kay Pierre na si Mary ay mayroon lamang isang karaniwang sipon. Nagulat si Pierre dahil nilalagnat siya hanggang sa convulsion at bumubula ang bibig at inakala niyang sinapian siya ng masamang espiritu. Umiling si Palma. Ipinaliwanag niya na ang matinding lagnat ay dulot ng influenza virus na umaatake sa katawan ni Mary. Dahil isang araw pa lang siyang nagpapakita ng sintomas, binigyan siya ni Palma ng gamot na dapat niyang langhapin sa pamamagitan ng ilong dahil hindi ito gagana ng gusto kung lulunukin niya ito. Sa pamamagitan ng paglanghap, ang gamot ay direktang haantong sa respiratory tract, kung saan nade-develop ang pathogen. Ipinagpatuloy ni Palma ang kanyang paliwanag at sinabing ang lagnat sa katawan ni Mary ay sanhi, dahil inaalis ng kanyang katawan ang mga pathogens ng sakit. Gayunpaman, masama ang palagi ang lagnat dahil mauubos nito ang kanyang enerhiya, kaya nagbibigay si Palma ng gamot na pampababa ng lagnat, ito ay paracetamol. Sa gabi, namangha si Pierre na mabilis na gumagana ang gamot mula kay Palma, at pinasalamatan niya si Palma sa pagtulong sa kanya. Panglimang araw ang binibigay niyang gamot dahil sarado ang pharmacy. Dagdag pa niya, kung lumala ang kondisyon ni Mary, hiniling niya kay Pierre na huwag mag-atubiling sabihin sa gatekeeper ng pharmacy dahil willing si Palma na suriin siya kahit gabi na. Pagkatapos ay idinagdag ni Palma na nais niyang tulungan ang mga taong naghahanap ng tulong medikal sa gabi. Tinanong ni Pierre ang kabuuang bayad na dapat niyang bayaran at sinabing nangako siyang babayaran ito sa susunod. Sagot ni Palma, isang tinapay lang ang babayaran ni Pierre na ikinagulat niya dahil mura lang ito. Prangka si Palma na nagbigay siya ng mababang presyo para mas madaling magpatest ang mga bata. Matapos lumabas si Pierre sa gate ng pharmacy, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit hindi siya kayang pagkumpetensyahan ng guild. Sa bahay ni Pierre, dumating ang kanyang asawa at nagtanong tungkol sa kalagayan ng kanilang anak, na nakatulog. Nang malaman niya na ang mabisang gamot ay mula sa pharmacy ng isang aristokrata, nagulat siya na labag ito sa mga tuntunin ng lipunan. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi siya tinulungan ni Palma, baka hindi nakaligtas si Mary.
Sinabi ni Pierre na ang pharmacy ay hindi pangkaraniwan dahil ang may-ari ay may malawak na kaalaman at napaka-friendly sa mga pasyente. Yan ang tunay na pharmacist. Si Pierre ay isang pharmacist at may karanasan at tiwala sa kanyang kaalaman. Ngunit kung ihahambing kay Palma, ang isang karaniwang tao tulad ni Pierre ay hindi maaaring gumamit ng mga sagradong pamamaraan at walang akses sa isang kayamanan ng kaalaman sa panggagamot. Nais niyang may bahagi sa kanya ang kaalaman ni Palma. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay nag-aalala tungkol sa kapalaran ng kanyang asawa kung sasalungat ito sa Pharmacist Union. Nang makitang mukhang problemado ang kanyang asawa, sinubukan niyang pakalmayan ito, sinabing walang masama kung sumunod si Pierre sa union tulad ngayon dahil maliit pa si Mary, kaya kailangan nilang iwasan ang mga bagay na maaaring magbabanta sa kanilang kaligtasan. Naalala nila ang utang sa pagbubukas ng tindahan, na labis na ikinalungkot ng kanyang asawa. Kinabukasan sa pulong ng union, si Veron ay dismayado pa rin sa pagbaba ng mga benta sa lahat ng mga tindahan. Napag-usapan nila ang tungkol sa pharmacy ni Palma, na nagbukas ng isang cosmetic shop branch at naghahanda na magdagdag ng ikatlong branch. Tehim pala na binibili ng asawa ni Pierre ang mga pampaganda ni Palma kamakailan. Dahil doon, pinarusahan siya ni Pierre. Isang miyembro ng union ang nagsabi na ang mga kosmetiko ay napakatanyag na ang mga babaeng customer ay lubhang interesado sa mga produktong kosmetiko na ito. Hindi lang yung mga babaeng customer. Ang bagong hinirang na punong pari ay iniulat na bumisita sa Parallel World Pharmacy. Sa kabilang banda, si Pierre, na nakarinig ng usapan, ay tahimik. Nang makita si Pierre, na mukhang tahimik, tinanong ni Veron ang kanyang opinyon tungkol sa Parallel World Pharmacy. Bukod dito, ang pharmacy ni Pierre ay ang pharmacy na higit na nagduse dahil malapit ito sa Parallel World Pharmacy. Sa wakas, tinanong ni Pierre ang lahat sa silid kung may nakapunta na ba sa pharmacy ni Palma at nakakita ng kanilang mga gamot. Siyempre, lahat ay nagsabi na ayaw nilang pumunta doon dahil kalaban nila yon. Iminungkahi ni Pierre na bisitahin nila ito tulad ng ginawa niya upang malaman kung bakit nag-aatubili ang mga customer na bumalik sa kanilang mga pharmacy. Pagkatapos ay labis na nagulat si Veron sa pag-amin na ito dahil ang isa sa kanyang mga miyembro ay nakapunta na sa pharmacy ni Palma. Ipinaliwanag ni Pierre na ang may-ari ng pharmacy ay tumulong sa pagpapagaling sa kanyang anak na babae. Sinabi niya kay Veron na ang Parallel World Pharmacy ay hindi nagtatangi ng mga karaniwang tao o maharlika, mayaman o mahirap. Lahat sila ay nakatanggap ng parehong paggamot at tamang mga gamot. Nang marinig iyon, nainas si Veron at sinabing kahit na napakalawak ng kaalaman ng may-ari ng pharmacy, hindi ibig sabihin na tama ang kanyang pamamaraan dahil ginamit ni Palma ang awtoridad ng Reyna para arbitraryong magtakda ng mga presyo at dayain ang kanilang paraan ng pagnenegosyo. Kinumpirma ni Veron na ito ay pakana lamang ng mga maharlika na laging minamalas ang mga karaniwang tao. Ilang taon na ang nakalilipas, mukhang malungkot si Veron nang mawalan siya ng anak dahil may limitasyon ang kanyang banal na pamamaraan. Nang gusto niyang humingi ng tulong sa mga aristokrata, itinaas nila ang presyo ng mahalagang gamot upang maging napakamahal. Dahil wala sa mga maharlika ang gustong iligtas ang kanyang anak, sa huli, kinailangan ni Veron na panuurin ang pagkamatay ng kanyang anak. Di nagtagal, sinabi ng galit na Veron na masisira ang infrastruktura ng pangangalagang pangkalusugan ng mga karaniwang tao kung papayagang magpatuloy ang Parallel World Pharmacy. Sa makatuwid, kailangan nilang tanggalin ang pharmacy. Gayunpaman, nagpatuloy si Pierre sa pag-iisip na hindi nila dapat alisin ang Parallel World Pharmacy ngunit sa halip ay matuto mula dito. Nagalit si Vernon na nakarinig nito dahil sa sinabi ni Pierre. Muling sinabi ni Pierre na kung nagbibenta sila ng mga gamot na hindi malinaw ang visa, ito ay kapareho ng panlilin lang sa mga customer. Ayon sa kanya, ito ay isang kahihiyan para sa mga pharmacist. Gayunpaman, tila nawala ang galit ni Veron nang ipaliwanag ni Pierre ang mga espesyal na katangian ng pharmacy ni Palma at sinabihan siyang umalis sa guild kung gusto ito ni Pierre. Kinabukasan, malungkot na umupo si Pierre sa harap ng kanyang nasirang pharmacy. Maya-maya lang, dumaan si Palma sa tindahan. Nang makita siyang nakaupo sa harap ng kanyang pharmacy, napagtanto ni Palma na si Pierre ang may-ari ng pharmacy at tinanong niya kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Pierre na hindi na siya ang may-ari ng pharmacy pagkatapos niyang sabihin sa Pharmacist Union kung paano niya sinuri si Mary. Dahil doon, nakumpiska ang mga gamot at business permit. Nakonsensya, humingi ng tawad si Palma dahil nasira ang pharmacy ni Pierre. Sinabi ni Pierre na hindi na kailangang humingi ng tawad si Palma. Sa halip, humanga siya sa gamot at pharmacy ni Palma na gusto niyang baguhin. Gayunpaman, pinalayas siya ng union, kaya hindi siya makapagnegosyo sa kanyang bansa. Naisip ni Pierre na lumipat sa ibang bansa at magsimula sa simula dahil ito lang ang kanyang landas. Tinanong ni Palma kung maaari bang magnegosyo muli si Pierre kung sasali siya sa ibang guild. Sumang-ayon si Pierre, ngunit sinabi niya na ang guild para sa pharmacist sa bansang ito ay ang pharmacy guild ng mga karaniwang tao, kaya dapat silang sumali sa guild para magnegosyo. Si Palma, na mayroon ng bagong guild na tinatawag na Medicine Compounding Guild, sa wakas ay sinabihan si Pierre at inanyayahan siyang sumali sa kanyang guild, na nagbibenta ng mga bagong gamot.
Nang marinig iyon, masaya siya at handang sumali. Lumipas ang oras, at sa wakas ay naibalik na ni Pierre ang kanyang tindahan, at ang araw na iyon ay ang pagbubukas ng kanyang tindahan. Medyo nag-aalala siya kung may mga customer na pupunta sa kanyang shop dahil ang kanyang shop ay hindi ang Parallel World Pharmacy na pinamahalaan ni Palma. Gayunpaman, matapos siyang hikayatin ang kanyang anak, nagpa siya si Pierre na buksan ang kanyang bagong pharmacy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maraming tao ang naghihintay sa labas ng pharmacy dahil natuklasan nilang ito ang unang pharmacy na nakipagsosyo sa Parallel World Pharmacy, kung saan pareho ang lahat ng mga gamot na mabibili. Nang makita ang mga customer na nakapila sa harap ng kanyang pharmacy, napaluha si Pierre. Ang eksena ay lumipat sa nakaraan, na nagpapakita ng isang henyong lalaki na nagngangalang Camus na sumasailalim sa paglilitis. Ang mga hukom sa paglilitis ay walang ideya na si Camus, na lumikha ng maraming mga inobasyong medikal, ay nagsagawa ng gayong kakilakilabot na mga eksperimento. Si Bruno, na bata pa noon, ay hindi inaasahan na sasabihin sa kanya ni Camus na hindi niya naiintindihan na kahit anong gamot ang naimbento niya, mamamatay pa rin ang tao. Ngunit kahit gaano pa karaming tao ang mamatay, sila ay mga nganak ng mga bagong tao. Noong panahong iyon, pinarusahan si Camus dahil sa paulit-ulit na pagsasagawa ng mga kasuklam-suklam na eksperimento sa mga tao. Sa kasalukuyan, iminulat ni Bruno ang kanyang mga mata at napagtanto na ito ay isang panaginip. Pagkatapos mag-almusal, may nakitang kakaiba si Palma sa kanyang ama at tinanong niya ang kanyang kalagayan. Maikling sagot ni Bruno na ayos lang siya at may iniisip lang. Ilang sandali pa, dumating si Simon na may dalang sulat mula kay Pal. Dahil alam niyang sulat iyon ng kanyang panganay na anak, naging masigasig si Beatrice at naisip niyang malapit nang umuwi si Pal. Gayunpaman, ang mga nilalaman ng liham ay tila nagulat na nagpa siya siyang ipagpaliban ang kanyang pagbabalik. Tapos tinanong ni Blanche kung sobrang busy ng panganay niyang kapatid. Sumagot naman si Palma na nakarinig sa tanong ng kanyang nakababatang kapatid na baka abala si Pal sa pag-aaral para makapagtapos ng kolehiyo. Pagkatapos ay hiniling ni Bruno kay Palma na pumasok sa kanyang silid, kung saan sinabi niya kay Palma na sa susunod na buwan ay magkakaroon ng Street Foods Fair, ang pinakamalaking kaganapan sa pangangalakal na gaganapin isang beses sa isang taon sa loob ng isang buwan, at ang mga mangangalakal mula sa buong mundo ay magtitipon sa Imperial Capital. Dahil doon, pinaalalahanan niya si Palma na maging mas maingat sa kakaibang epidemya na bumabagabag sa Vant Island, isang karatig na kolonya ng Netherlands. Batay sa isang liham mula kay Pal, hindi bababa sa 1,000 tao ang namatay sa nakamamatay na sakit na ito. Nang marinig iyon, nagulat si Palma at nagtanong kung ito ay isang endemic na sakit o baka ito ay galing sa lason. Sa kasamaang palad, si Bruno mismo ay hindi alam ang mga detalye. Ang pinakamahusay na pangkat ng pananaliksik mula sa Novartlov Academy ay nagdala ng kanilang mga sample para sa pag-aaral, ngunit sa halip, dalawa sa mga mananaliksik ang nahawahan at naging biktima dahil sa mataas na transmission rate. Muling ipinaliwanag ni Bruno na matatapos lamang ang epidemya pagkatapos mamatay ang lahat ng kolonya. Gayunpaman, magkakaroon ng Dutch merchant ship na magdadala ng mga kalakal mula sa isla para sa firma maya, na nangangahulugang may malamang na kontaminadong kargamento na darating sa Imperial Capital sa pamamagitan ng Port of Mershire, isang teritoryo ng pamilya de Medicis. Pagkatapos ay nagpatuloy si Palma sa pagtatanong tungkol sa mga labi ng mga mananaliksik o sa kanilang mga nakaligtas na sample para sa karagdagang imbestigasyon. Muling binasa ni Bruno ang nilalaman ng liham ni Pal, na nagpaalam sa kanya na ang sagradong pamamaraan ng apoy ay nawasak ang lahat ng mga katawan at mga sample. Ang lahat ng sample ng kanyang bangkay ay naging abo at walang natira. Iniisip ni Palma na mahina laban sa init ang mga virus at bakterya. Ngunit ang mga aksyon na ginawa ay nagpakita na kahit na ang pinakamataas na awtoridad sa mundo ay itinuturing na ang sitwasyon ay hindi makontrol dahil ang pagunlad ng sakit na ito ay malinaw na hindi normal. Sa kanyang liham, ikinwento ni Pal kung paanong biglang nakaranas ng mataas na lagnat ang isang researcher na sinundan ng pananakit ng ulo at pagsusuka matapos magsaliksik ng mga sample ng sakit. Sa kanyang leeg at kilikili ay may lumitaw na mga bukol. Pagkatapos nito, nahulog siya sa isang pagkawala ng malay at namatay sa 7 araw pagkatapos ng paglitaw ng mga unang sintomas. Samantala, ang isa pang mananaliksik ay nakaranas ng isang kritikal na kondisyon ng mas mabilis, at ang kanyang balat ay naging itim bago mamatay. Matapos ang pagkamatay ng dalawang mananaliksik, ang kanilang laboratorio ay siniliyado, at ang mga pagbisita sa isla ay ipinagbawal. Pagkatapos ay sinabi ni Bruno kay Palma na ang Novartlov University ay may hindi kilalang revolusyonaryong device, isang mikroskopyo na ginawa ni Palma. Dahil maaaring may sample sketch ng sakit, sa wakas ay hiniling niya sa kanyang ama na humingi ng sketch. Samantala, sa palasyo, lumilitaw na ang isang ministro ay nagulat sa reyna tungkol sa pagbawas sa rate ng pagkamatay dahil sa sakit sa Imperial Capital ng 20%. Ito ay salamat sa pagganap ng Parallel World Pharmacy at ng Drug Composer Union, na ang mga kasosyo ay patuloy na lumalaki. Bukod pa riyan, mayroon silang mas ligtas na mga pampaganda at nagsasagawa ng regular na health outreach upang mapataas ang kamalayan ng mamamayan upang maiwasan ang sakit.
Ilang mga ministro ang nagpahayag na ang pagganap ng Parallel World Pharmacy ay tunay na kahanga-hanga, habang ang isa pang ministro ay nagtalo na kung ang mga tagumpay ay nasa bawat rehiyon, kung gayon ang kaunlaran ng imperyo ay hindi matitinag. Nang marinig iyon, kinutsa ng Reyna ang ministro dahil, noong una, isa siya sa mga ministrong tumanggi sa Parallel World Pharmacy dahil ito ay pinamamahalaan ng bata, ngunit ngayon ay pinupuri na niya si Palma. Sa pambihirang pagganap ni Palma, naisipan ng Reyna na igawad sa kanya ang titulong Archduke. Gayunpaman, isang babaeng ministro na naruroon ang nagpaalam sa kanya na si Palma ay minor de edad, samantalang ang sariling mga regulasyon ng imperyo ay nagbabawal sa mga minor de edad na tumanggap nito. Sa wakas, ipinagpaliban ng Reyna ang pagbibigay ng titulong Archduke kay Palma hanggang sa matugunan niya ang mga kinakailangan sa regulasyon. Naghinala siya na si Palma ay nagtataglay ng mga kakayahan na higit sa mga ordinaryong tao, kaya tutulungan niya itong mas madaling ma-access ang lahat ng pasilidad na tutulong sa kanya. Nais ng Reyna na ang kaunlaran ng imperyo ay magtagal magpakailanman. Kinabukasan, sinabi ni Palma kay Ellen ang tungkol sa isang nakamamatay na sakit na maaaring magbanta sa kaligtasan ng mga residente. Sa katunayan, ang fair ay gaganapin sa loob ng 2 linggo, kaya hindi na nila mapipigilan ang mga kargamento mula sa Netherlands. Habang nag-uusap pa sila kung paano ito haharapin, biglang dumating si Charlotte na may dalang sulat mula kay Pal para kay Palma. Matapos tingnan ang mga sketch ng sakit na ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid, napagtanto ni Palma na ang nakamamatay na sakit ay ang Black Death. Sa tanghali, ipinadala ni Ellen ang kanyang mga disipulo sa Mershire upang bigyan ng mga tagubilin si Palma kay Gobernador Adam. Sinabi niya sa kanya na ihanda ang lahat ng mga pangangailangan para makapagtayo ng isang quarantine place sa Mershire. Pagkatapos ay pinayuhan sila ni Palma na mag-ingat sa pag-inspeksyon ng mga kargamento mula sa Netherlands. Kung ang isang tripulante ay nahawahan, ang tripulante ay dapat na ihiwalay. Di nagtagal, nakipagkita sina Ellen at Palma kay Bruno upang talakayin ang misteryosong sakit. Sa paghusga mula sa mga sintomas ng pag-itim ng balat, namamagang mga lymph node, at ang hitsura ng bakterya sa sketch, napagpasyahan ni Palma na ang salot ay ang Black Death. Sumang-ayon si Bruno sa kanyang anak kahit sa panitikan lamang niya ito nabasa. Napagtanto niya na ang Black Death ay naganap mga 200 taon na ang nakalilipas at nakamamatay. Ang Black Plague, o PES Plague, ay isang nakamamatay na sakit na nakukuha ng rodent fleas. Sa lupa, maraming beses nang nangyari ang salot na ito. Kahit noong 14th century, binawasan ng salot ang populasyon ng Europa ng kalahati. Ang rate ng pagkamatay mula sa paglaganap ng PES lamang ay umaabot sa 50-70%, samantalang kung ang pathogen ay nagdulot ng pneumonia, tiyak na mamamatay ang pasyente. Naisip ni Palma na ang sakit ay isang sakit na maaaring maging pinakamasamang bangungot sa kasaysayan ng tao dahil maaari itong maulit kahit na ito ay naalis na. Pagkatapos ay ikinwento ni Bruno ang tungkol sa isang barko na nakadaong sa Vant Island na papunta sa Imperial Capital. Sinabi ni Palma na inutusan niya si Gobernador Adam na magtayo ng quarantine area sa Mershire Harbor. Di nagtagal, ang mga estudyante ni Ellen na maaaring magturo kung paano suriin ang salot ay ipinadala sa Mershire upang simulan ang plano ng quarantine. Nang makita ang kanyang ama na mukhang desperado, tiniyak sa kanya ni Palma na makakapagligtas sila ng mga tao dahil naghanda siya ng gamot na tinatawag na levofloxacin. Ang antibiotic na ito ay medyo epektibo laban sa bakterya na naging sanhi ng Black Death. Sa ngayon, si Palma lamang ang makakagawa nito, ngunit hiniling niya sa mga kasosyong pharmacy na ihanda ang mga kinakailangang dosis. Ang kanilang unang misyon ay upang maiwasan ang sinuman na mahawa. Gayunpaman, dahil hindi madali ang pagpigil sa paglaganap ng sakit, pumunta si Bruno sa palasyo kasama sina Ellen at Palma. Matapos makinig sa kanilang paliwanag, inutusan ng Empress na bahagyang isara ang mga tarangkahan patungo sa Imperial Capital at higpitan ang seguridad sa mga ruta ng kalakalan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga checkpoint. Di nagtagal, nakiusap si Palma sa Reyna na maglagay ng mga checkpoint sa mga strategic na lokasyon. Idinagdag niya na handa ang mga pharmacist mula sa Drug Composers Union na makipagtulungan. Bukod pa riyan, dahil ang Black Plague ay naililipat sa mga tao sa pamamagitan ng mga pulgas mula sa mga daga, kinailangan nilang putulin ang ruta ng paghahatid sa pamamagitan ng paghiling sa mga residente na lipulin ang mga daga at alisin ang mga pulgas sa pamamagitan ng paglilinis ng kanilang mga damit sa pamamagitan ng pagpapakulo sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ng Reyna na iaanunsyo niya ang lahat ng mga mungkahing ito at hihilingin sa kanyang mga ministro na ihanda ang lahat. Sa ibang lugar, tinuturuan ni Palma si Pierre tungkol sa compound microscopy, na maaaring mabawasan ang panganib ng mga sample na madikit sa mga mata o bibig ng researcher. Pagkatapos, tinanong ni Palma si Pierre tungkol sa paghahanda ng kanyang bagong gamot. Pagkatapos ay sinabi niya na walang problema sa paghahanda. Ang mga pino na sangkap mula kay Palma ay ginawang sapat para sa 1,000 pasyente. Nakatanggap na rin ng gamot ang quarantine post. Kung may nahawa daw ay libre ang gamot.
Di nagtagal, pinaalalahanan ni Palma na kung ang bakterya ay nahawahan ang baga, ang paghahatid ay maaaring sa pamamagitan ng bibig, at ang mga droplet ay mas mabilis na kumalat. Dahil doon, kiniling niya kay Pierre na bigyan ng gamot ang sinumang nangangailangan nito. Sa kabilang banda, tinanong ng Reyna ang ministro ng pananalapi tungkol sa mga paghahanda para sa Fair of St. Flu. Sumagot ang ministro na maayos ang takbo ng mga paghahanda at walang problema. Sinabi niya na inihanda na ng mga negosyante ng Imperial Trade Union ang kanilang mga paninda, at patuloy na dumarating ang mga mangangalakal mula sa ibayong dagat. Samantala, tinipon ni Salomon ang kanyang mga miyembro, na nagtataglay ng pamamaraan ng banal na hangin, upang dagdagan ang seguridad gamit ang salamangka sa paglilinis. Pagkatapos ay hiniling ng Reyna na unahin ng Fair of St. Flug ang seguridad, at gaganapin pa rin ito sa kabila ng panganib sa dignidad ng imperyo. Samantala, naghahanda sina Palma at Ellen na umalis patungong Mercyhire City. Kasabay nito, nakita si Camus, na natatakpan ng itim na aura, naglalakad sa ilang walang malay na tao at nakita ang ilang daga na gumagapang sa kanyang paanan. Hindi nagtagal, nakarating na sa wakas sina Palma at Ellen sa Mercyhire Harbor. Hiniling niya kay Ellen na siyasati ng lahat ng mga barko bago magsimula ang fair. Ilang sandali pa, binati sila ng mga estudyante ni Ellen at iniulat na lahat ng barko mula sa ibayong dagat ay na-inspeksyon ayon sa direksyon ni Palma. Pagkatapos ay nagbigay sila ng listahan ng mga bagay na nakasakay at ang mga resulta ng mga pagsusuri sa kalusugan ng mga tripulante. Pagkatapos nito, ang mga barkong nakapasa sa inspection, ang mga kalakal ay lilinisin ng Holy Wind Technique bago ibababa. Kung ang isang tao ay negatibo sa pagsusuri ngunit pinaghihinalaang na-exposed, ididirekta sila sa isolation room. Gamit ang isang maliit na bangka, siniyasat ni Palma at Ellen ang barko na malapit ng dumaong sa daungan. Isa-isa nilang sinuri ang mga tripulante upang matiyak na hindi sila na-exposed sa sakit. Ang isang kapitan ng barko na kanilang nakilala ay tila naiinip at nagalit dahil gusto niyang makakuha ng permiso upang maibaba ang mga paninda. Humingi ng paumanhin si Palma at ipinaalam sa kanya na ang inspection ay ginawa upang maiwasan ang paghahatid ng mga mapanganib na paglaganap ng sakit. Matapos isagawa ang inspection, hiniling niya sa kapitan ng barko na isumite ang resulta ng inspection sa mga opisyal sa checkpoint. Nagsumite siya ng mga resete para sa ilan sa mga tripulante ng barko na nagpakita ng mga maagang sintomas ng nakamamatay na sakit. Sinabihan sila ni Palma na inumin ang mga bitamina na ibinibigay sa Mercyhire Port Quarantine Post. Maya-maya pa ay ipinagpatuloy ni Palma at Ellen ang kanilang pag-inspeksyon sa ibang mga barko at nagulat sila ng isang kapitan ng barko na naiinis dahil sa matagal na paghihintay at gustong ibaba ang kanyang mga gamit. Sa kabilang banda, mukhang galit ang isa pang kapitan ng barko at hiniling kay Palma na siyasatin muna ang kanyang barko. Ang dalawang kapitan ng barko ay nagtatalo sa isa't isa mula sa kani-kanilang mga bangka. Naiinis sila na kailangan nilang sundin si Palma, na sa tingin nila ay bata lang, at nagprotesta dahil natatakot silang masira at mawalan sila ng paninda. Sa panahon ng protesta, biglang may narinig na putok ng baril mula sa barko ng Red Fleet St. Flug. Pagkatapos ay binalaan ng kapitan ng barko ng Red Fleet ang mga kapitan na ang lahat ng mga barko na pumasok sa harbor area ng St. Flug Empire ay kailangang sumunod sa mga patakaran. Di nagtagal, napagtanto ni Palma at Ellen na ang kapitan ng Red Fleet ay kanilang customer, si James. Ipinagpatuloy ni James na si Palma ay ang royal pharmacist at anak ng Lord of Mercyhire, na direktang nagsagawa ng mga inspection sa bansang iyon. Sinabi ni James na hindi siya magdadalawang isip na magpaputok ng mga kanyan sa barko kung may mga has na magprotesta. Ang mga kapitan ng barko na nakatanggap ng kanilang mga babala ay natakot at sa wakas ay humingi ng tawad. Si Palma, na nakasakay sa Red Fleet, ay nagpasalamat kay James. Nagkomento si James na tutulungan niya at ng kanyang mga tripulante si Palma para maging maayos ang proseso ng inspection sa pantalan. Sa araw sa checkpoint, sinabi ni Ellen kay Palma na inisip niya na ang Black Death ay umiiral lamang sa mga maalamat na libro at nagpapasalamat siya sa kanyang presensya. Hindi nagtagal, biglang dumating si Gobernador Adam at sinabi sa kanya na maraming residente ng Elstark Village ang namamatay matapos makaranas ng mataas na lagnat. Ang nayon ay isang maliit na nayon ng pangingisda sa kanluran, na ginagamit bilang isang iligal na daanan ng mga barko mula sa ibang bansa na nagnanais na pumasok sa Mercyhire nang hindi kinakailangang sundin ang mga pamamaraan ng inspeksyon na nakakaubos ng oras. Nagulat si Ellen nang marinig iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang mga taong iligal na pumasok. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Adam dahil nakaalis na sila sa nayon. Samantala, mukhang nakababahala ang sitwasyon sa nayon. Sa una, ang ilang mga tao ay may lagnat, na itinuturing na isang karaniwang sakit. Ngunit pagkatapos ng maraming tao ay namatay, ang sakit ay mabilis na kumalat. Sa huli, nagpa siya si Palma na mag-isa na pumunta sa nayon. Nakasuot ng protective suit, nagmamadaling lumabas si Palma para tumungo sa nayon. Nang makita ito, sinundan siya ni Ellen dahil nag-aalala ito sa kanya. Sinabi niya na si Palma lamang ang maaaring tumpak na mag-diagnose ng Black Death at suriin ang daungan.
Pagkatapos ay tiniyak ni Palma na maaari rin siyang magsagawa ng mga inspeksyon dahil ang daungan ay nilagyan ng mga pasilidad na medikal, mga gamot, at mga may karanasang medikal na tauhan. Pagkasabi niyon, sinakyan ni Palma ang kanyang staff at nagmamadaling pumunta sa Elstark Village. Habang nasa daan, naisip ni Palma na ang posibleng pagmula ng impeksyon ay isang daga na nagtatago sa kargamento. Gayunpaman, mahirap na ngayong tukuyin ito dahil nangyari na ito. Nagtataka siya kung saan napunta ang barkong nagdadala ng mga tao dahil kailangan niyang linisin ang barko at iligtas ang mga tripulante. Kung hindi, ang buhay ng mga tripulante ay hindi maliligtas. Habang abalang-abala si Palma sa kanyang pag-iisip ay hindi sinasadyang bumangga siya sa isang puno, ngunit ang nakakapagtaka ay maaari niya itong mapasok gamit ang staff ng ganoon na lamang. Dahil ayaw na maulit ang insidente, itinuon ni Palma ang paglipad ng mas ligtas at mas mabilis para marating niya ang nayon bago pa tumaas ang bilang ng mga nasawi sa sakit. Mula sa itaas, nakita ni Palma ang ilang mga taga-nayon na nagmamadaling umalis dahil sa takot nilang lahat sila ay mapatay ng masasamang espiritu kung mananatili sila sa nayon. Hindi nagtagal, dumaong siya sa harap ng mga taga-nayon at sinabihan silang bumalik sa nayon. Gayunpaman, nagpumilit ang mga residente na umalis sa nayon dahil maraming tao ang namatay doon. Ang mga residente na nag-aakalang si Palma ay isang masamang espiritu na sumumpa sa kanilang nayon ay naghanda sa pag-atake sa kanya gamit ang mga armas na mayroon sila. Di nagtagal, sinubukan ni Palma na hikayatin ang mga taga-nayon na hindi sila mabubuhay kung hindi maalis ang pinagmulan ng sakit, kahit na umalis sila sa nayon. Gayunpaman, sa pagpupursiga ng mga taga-nayon sa kanyang paninindigan, sa wakas ay ginamit ni Palma ang kanyang staff sa lupa at pinalibutan ng yelo ang nayon upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Palma ang kanyang sarili bilang isang pharmacist mula sa Imperial Capital na dumating upang iligtas ang mga mamamayan mula sa isang nakamamatay na sakit na tinatawag na Black Death. Ang mga mamamayan na nakakita ng badge sa kanyang damit sa wakas ay napagtanto na ang batang nakatayo sa kanilang harapan ay ang Palace Pharmacist na nagawang pagalingin ang Reyna. Upang kumbansihin ang mga residente, ipinaalam ni Palma na may dala siyang gamot para gumaling ang mga residenteng dumaranas ng nakamamatay na sakit na ito. Nang marinig iyon, sa wakas ay napagkasunduan ng mga residente na bumalik sa nayon at sama-samang lumaban para sugpuin ang pagkalat ng nakamamatay na sakit na ito. Bago magsagawa ng paggamot at pag-quarantine sa mga taong nalantad sa nakamamatay na sakit, ipinaliwanag ni Palma sa mga residente na hahatiin niya ang nayon sa tatlong lugar. Ito ay isang lugar para sa mga residente na nakaranas ng malubhang sintomas, isang lugar para sa mga residente na na-exposed ngunit mayroon pa ring banayad na sintomas, at lugar para sa mga residenteng hindi na-exposed sa sakit. Ito ay ginawa upang mapadali ang pagpili ng mga pasyenteng unang gagamutin at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Samantala, napansin ng Red Fleet ang isang kahoy na hinalang barko na naglalayag palayo sa itinalagang ruta nito. Pagkatapos ay ipinalagay ni James na ang barko ay barko ng smuggler. Hindi nagtagal, biglang sumigaw ang isang tripulante na nakatalagang makita ang smuggling ship sa pamamagitan ng binocular dahil nakita niyang namatay na ang lahat ng sakay. Nang malaman nito, nagtanong ang isa sa mga tripulante kung kailangan nilang imbestigahan ang barko o hindi. Gayunpaman, tinanggihan ni James ang ideya dahil maaaring mabantaan ang barko at magkaroon ng sakit. Pagkatapos ay nagpasya siyang palubugin ang barko ng smuggler dahil malamang, walang naiwang buhay sa barko. Ang desisyon na palubugin ang barko ay kailangang gawin dahil ang barko ng smuggler ay may dalang salot na mas mapanganib kaysa sa mga pirata. Muling nag-utos si James na lubusang ilubog ang barko upang walang bahaging maanod sa pampang. Sa nayon ng Elstark, natapos na ang unang pamamahagi ng gamot at mukhang masaya ang lahat. Sa kasalukuyan, may malubhang sintomas ang mga residenteng hindi nakatanggap ng gamot at plano ni Palma na pumunta sa lugar bukas. Nang sumunod na araw, ilang pharmacist mula sa nayon ang gustong samahan si Palma sa treatment center para sa mga taong may malubhang sintomas. Ngunit tumanggi siya at sinabing dapat unahin ng mga health worker ang kanilang sariling kaligtasan. Tiniyak niya sa kanila na nagsuot siya ng protective suit at hiniling sa mga pharmacist na manatili doon upang gamutin ng ibang mga residente na ang kondisyon ay hindi masyadong kritikal. Hindi nagtagal, dumating si Palma sa lokasyon ng mga pasyenteng nasa kritikal na kondisyon na dati nang na-quarantine. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita ang dalawang lalaking nagngangalang Jack at Ed, na nakikitang nag-uusap na wala silang sapat na lakas at oras para gawin ang kanilang trabaho sa isang paaralan ng pharmacy. Nagkaroon tuloy ng ideya si Jack na hilingin nila sa principal na magdagdag pa ng mga empleyado. Kasabay nito, narinig ni Professor Casper ang pag-uusap at nag-alok na tulungan sila. Gayunpaman, mariing sumagot si Jack na hindi nila kailangan ang tulong niya at iniwan siyang mag-isa. Sa kabilang banda, mukhang malungkot si Professor Casper matapos hindi pinansin ng dalawang lalaking gusto niyang tulungan. Maya-maya, nagbabasa ng libro si Professor Casper gamit ang mga espesyal na salamin sa kanyang silid. Hindi nagtagal, may lumapit sa kanya na babae. Mukhang alam niya na si Professor Casper ay walang pakundangan na tinanggihan matapos subukang tulungan ang dalawang lalaki, kaya pumunta siya kay Professor Casper upang tanungin kung kumusta siya.
Pagkatapos ay sinabi ni Professor Casper na siya ay magiging 60 sa susunod na taon at nadama na normal na ang mga tao ay hindi nais na tulungan ng isang retiradong matandang babae. Idinagdag ni Professor Casper na ang kanyang espesyalidad ay isang taxonomy ng fungi at microorganisms, isang larangan na hindi nauugnay sa mga compounding na gamot. Sinabi ng batang babae kay Professor Casper na malaki ang naitulong niya sa pananaliksik at pagpapaunlad ng gamot. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, may nagsabi sa kanya na ipinatawag ng headmaster si Professor Casper sa kanyang silid. Pagkatapos ay bigla niyang naisip kung malapit na ba siyang magretiro. Sa Elstark Village, pumapasok si Palma sa isang gusali kung saan nagtipo ng mga taong dinapuan ng nakamamatay na sakit at may malalang sintomas. Biglang sumulpot ang isang medic na nakatikip sa ulo at pinagbawalan siyang pumasok dahil sa tingin niya ay isang ordinaryong bata si Palma. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng isa pang medical na opisyal na si Palma ay hindi isang ordinaryong batang lalaki. Nilapitan ng opisyal si Palma at sinabing isang karangalan para sa kanya na muling makita si Palma, at ang nakakapagtaka, isa pala ito sa mga tauhan ni Salomon. Ilang sandali pa, ipinaliwanag ni Palma na ang layunin niya sa pagpunta doon ay para manggamot ng mga pasyente, kaya siya ay pinapasok ng mga medical staff. Si Palma, na nakakita ng bilang ng mga pasyente sa lugar na iyon, ay nahirapang matukoy kung sino ang mga taong nahawaan at alin ang hindi. Akala niya ay hindi niya mapapagaling ang mga ito sa kanyang kaalaman at sa gamot na kanyang ginawa, ang levofloxacin. Gayunpaman, itinulak niya ang kanyang sarili at sinubukan ang kanyang makakaya. Pagkatapos nito, inatasan ni Palma ang mga medic na ibigay ang gamot sa lahat ng pasyente. Samantala, susuriin niya ang bawat pasyente gamit ang kanyang banal na mata at natagpo ang 12 pasyente ang nagkasakit ng Black Death, habang 2 pa ang hindi, at 1 ang namatay. Upang gamutin ang 12 mga pasyenteng nahawahan, pinainom ni Palma ang gamot na levofloxacin at nalaman na ang karamihan sa mga impeksyon na kumalat sa katawan ng mga pasyente ay nawala, kaya ang kanilang mga pagkakataon na gumaling ay medyo mataas. Hindi lang iyon, ipinaalam ni Palma sa mga medics na ang isang pasyente ay nilalagnat dahil sa trangkaso, hindi sanhi ng Black Death. Pagkatapos uminom ng gamot at magpalit ng damit, ang pasyente ay pinahihintulutan na umalis sa quarantine area at hinihiling na sundin ang mga direksyon ng pharmacist sa nayon sa isang lugar na hindi nahawahan. Gayunpaman, maaari lamang umalis ang pasyente sa quarantine area pagkatapos makumpleto ang isang panahon ng paghihiwalay sa loob ng ilang araw. Sa kabilang banda, ginamit ni Palma ang kanyang sagradong pamamaraan upang madagdagan ang bisa ng kanyang gamot. Sa dami ng pasyente sa lugar, napagtanto ni Palma na kulang pa rin siya sa mga medical personnel para ipagpatuloy ang panggagamot. Habang nakatingin sa simbahan kung saan ginagamot ang mga pasyente ng salot sa bintana, naramdaman ni Palma na lampas ito sa kakayahan ng mga ordinaryong pharmacist at gamot. Bagaman, sa paglipas ng panahon, ang Black Death ay palapit sa Imperial Capital. Ilang sandali pa, ipinaalam ng mga medic kay Palma na tapos na ang pamimigay ng gamot sa mga pasyente, at tinanong nila kung ano pa ang maaari nilang gawin upang matulungan siya. Biglang naalala ni Palma ang mga tripulante ng barko na may dalang Black Plague patungo sa Imperial Capital. Hiniling niya sa kanila na hanapin ang mga tripulante, sunugin ang mga kargamento, at bigyan ng gamot ang mga nahawahan. Habang si Palma mismo ang susunod pagkatapos niyang gamutin ang mga pasyente doon. Pagbalik sa paaralan ng pharmacy, nakita si Professor Casper na nakikipagkita kay Bruno, na siya pala ang principal ng paaralan ng pharmacy. Tumawag pala sa kanya si Bruno para pag-usapan ang kanyang research. Gayunpaman, naisip niyang mas maagang tatapusin ni Bruno ang kanyang pananaliksik, kaya nakiusap siya na tapusin muna niya ang kanyang pananaliksik bago magretiro. Nang marinig ito, itinanggi ito ni Bruno dahil hindi yon ang gusto niyang pag-usapan. Hindi niya planong tanggalin si Professor Casper, ngunit gusto niyang bigyan siya ng mahalagang trabaho para iligtas ang mundo. Nang marinig iyon, nagulat si Professor Casper at nadama na hindi niya maililigtas ang mundo. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Bruno na ang gawain ito ay kasama sa kanyang larangan ng kadalubhasaan. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na maghanap ng bagong microorganism at mag-extract ng isang sangkap na maaaring magamit bilang isang gamot upang gamutin ang Black Plague at iba pang mga nakakahawang sakit. Habang tinitingnan ang papel ni Bruno, nagtataka si Professor Casper kung sino ang sumulat tungkol sa mga microorganism na ito ng detalyado. Lalo siyang nagulat dahil may nakasulat sa Actinobacteria, ang microorganism na hiniling ni Bruno, na nabuo na pala maraming taon na ang nakararaan. Sa laboratorio ni Professor Casper, nakita ni Bruno ang Actinobacteria na kanyang binuo. Gayunpaman, hindi pa rin siya naniniwala na ang mga microorganism na kanyang nabuo ay maaaring gamitin bilang mga bagong gamot. Nang makita ang gawaing ito, pinuri siya ni Bruno. Simula sa araw na iyon, nagbigay ng espesyal na budget si Bruno kay Professor Casper upang mas makapag-focus siya sa pagbuo ng mga bagong gamot mula sa mga microorganism na ito. Pagkatapos ay sinabi niya na tila kailangang ipagpaliban ni Professor Casper ang pagre-retiro. Sa una, maraming tao ang minamaliit si Professor Casper at mga mananaliksik sa parehong larangan. Ngunit ngayon, hindi siya maaaring maliitin.
Katulad ni Palma, na may kadalubhasaan dahil sa pagkakatawang tao ng isang Diyos at isang tagalabas mula sa modernong mundo, si Professor Casper bilang katutubo ng mundong iyon, sa tulong ng mga umiiral na kagamitan at kaalaman, ay nakahanap ng magnifying glass at mushroom microorganism, pagkatapos ay nakapagsagawan ng pananaliksik na makapagliligtas ng buhay ng tao. Sa Elstark Village, pinasalamatan ng mga taga-Nayon si Palma at ang mga pari sa pagbabalik pagkatapos gamutin ang mga pasyente na may malubhang sintomas. Kiniling niya sa mga residente na manatili sa Nayon ng 2 linggo upang madagdagan ang bisa ng paggamot. Bukod dito, ang lugar sa loob ng pader ng yelo ay protektado ng mga banal na pamamaraan upang maging ligtas. Kiniling niya sa mga residente na pumatay ng mga daga o pulgas na pumasok sa Nayon. Ang sinumang mapipilitang umalis sa Nayon ay hindi dapat hawakan ang mga hayop. Hindi nagtagal, nakita ni Palma ang buga ng usok na nagmumula sa mga tripulante ng smuggling boat na tila iniwan ng mga kasamahan dahil sa mataas na lagnat. Tinanong niya ang bilang ng mga kariton at kargamento na dala nila. Gayunpaman, hindi sila sumagot at sa halip ay nagtanong kung bakit siya nasa lugar na yon. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan si Palma sa tanong at inihayag na mayroon silang Black Plague. Kaya pala siya lumapit. Sinabi ni Palma na kung sasagutin nila ang mga tanong, bibigyan sila ng gamot dahil kung wala ang gamot, lalala ang kanilang kalagayan, at tuluyang mamamatay. Nagtanong muli si Palma kung gusto nilang sagutin ang tanong niya o hindi. Sa wakas, sumagot sila na mayroong 2 kariton na puno ng tela, isa ay may mga pampalasa at isa pa ay may mga bihirang puting squirrel mula sa Vant Island. Mula sa mga sagot ng mga smuggler, naisip ni Palma na maaaring ikalat ng mga daga ang Black Plague. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na ang Vant Island ay kung saan lumitaw ang Black Plague. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Palma ang kanyang interogasyon at natuklasan na ang bilang ng mga taong pumunta sa Imperial Capital ay binubuo ng 24 na manggagawa at 5 banal na kabalyero, isang hukbo ng mga gumagamit ng banal na teknik na naglilingkod sa mga maharlika o maharlika na pamilya. Nang marinig ang paliwanag ng mga smuggler, lalo pang naghinala si Palma na ang mga banal na kabalyero na nagmula sa lugar ng salot ay sadyang dinala ang salot sa Imperial Capital. Naalala niya ang White Death Disease na minsan ay umatake sa reyna at hindi mahanap ang pinagmulan ng impeksyon. Pinaghihinalaan ni Palma na ito ay isa pang pakana upang sirain ang imperyo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas mabangis na Black Plague. Matapos sabihin ang lahat, sa wakas ay nakuha ng mga smuggler ang ipinangakong gamot. Samantala, inutusan ni Palma ang mga medics na ibigay ang mga smuggler sa imperyo kapag sila ay gumaling para sa legal na paglilitis. Sa Imperial Palace, pinuntahan ni Bruno ang reyna upang sabihin sa kanya ang tungkol sa isang ulat mula sa Mershire tungkol sa isang ilegal na barko na may dalang sakit sa Nayon ng Eltar, kung saan bumaba ang mga tripulante. Nagkalat sila ng sakit na kahawig ng Black Plague at nagdulot ng maraming pagkamatay. Dahil ang layunin ng tripulante ay pumunta sa St. Flube, inaasahan ng Reyna at Bruno ang kanilang pagdating sa pagitan ngayon at bukas. Dahil alam niyang tahimik siya, nagutos siya ng mahigpit na seguridad at pag-check sa lahat ng gate, lalo na sa Gate 6, na humahantong sa Mershire. Kinabukasan, nakita si Charlotte na namamahagi ng mga mask sa mga residente habang ang isa sa mga opisyal sa checkpoint ay nagdadala ng pinakabagong sample mula sa Gate 6 hanggang kay Pierre. Matapos suriin ang sample, mabilis na napagtanto ni Pierre na kamukha ito ng sinabi ni Palma sa kanya. Kiniling ni Pierre sa opisyal na pumunta sa Gate 6 at i-quarantine ang mga dumating dahil may nakitang mga sample ng Black Death sa kanila. Biglang may sumabog mula sa direksyon ng Gate 6, at nawasak na pala ang gate, at may isang pinaghihinalaang Holy Knight ang pumasok sa gate. Nang malaman ito, kiniling ni Pierre sa kanyang mga kasama na magmadali at protektahan ang mga gamot. Ilang sandali pa, nakita niya ang nanghihimasok na may dalang holo na naglalaman ng puting squirrel, na ngayon ay pinakawalan na gamit ang Divine Whirlwind Technique. Ang pag-atake pagkatapos ay nag-iwan sa checkpoint sa Gate 6 ng kaguluhan. Si Pierre, na alam na ang mga squirrel ay mga daga na maaaring magdala ng itim na salot, ay sumigaw na magparinig ng mga kampana ng babala upang isara ng mga gwardya ang lahat ng bahay at tindahan upang hindi makapasok ang mga hayop. Samantala, nakatanggap ang Reyna ng ulat tungkol sa mga Holy Knights mula sa Netherlands na sumalakay sa lungsod. Inutusan niya ang maharlikang tropa na talunin ang 5 Holy Knights. Kasabay nito, nagulat si Bruno tungkol sa isang barko ng smuggler ng Dutch na posibleng nagdadala ng itim na salot at hiniling sa Reyna na uminom ng bagong gamot sa itim na salot bilang pag-iingat. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam ang layunin ng Netherlands sa pagsasagawa ng pag-atake dahil ang bansang iyon ay matagal ng kaalyado ng imperyo. Naisip ni Bruno na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay isang taong may alam tungkol sa Black Death dahil hindi gagana ang ganitong plano kung walang mga taong may kaalaman. Di nagtagal, nalaman ni Bruno na ang Netherlands ay nag-recruit ng isang misteryosong pharmacist 3 taon na ang nakalilipas. Ang mga katangian at pamamaraan ng paggamot ng pharmacist ay malapit na kahawig ng malupit na pharmacist na kilala niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Bruno na ang pharmacist ay nakatuklas ng maraming bagong paraan ng paggamot at sikat sa kanyang pagkahenyo.
Gayunpaman, paulit-ulit siyang nagsasagawa ng kasuklam-suklam na mga eksperimento sa mga tao. Dahil dito, siya ay inaresto ng Diocese of Panactios at inalis ang kanyang mga sagradong pamamaraan at ipinatapon bilang isang karaniwang tao. Bago ang pagpapatapon, ang pharmacist ay nagsagawa ng mga eksperimento sa mga bilanggo sa bilangguan upang magsaliksik ng lason na maaaring maipasa sa lahat, tulad ng salot. Nagtalo ang isang ministro na ang Dutch na pharmacist ay dapat na nauugnay sa pagkamatay ng nakaraang hari, at ang taong pinaghihinalaang nila bilang Dutch na pharmacist ay walang iba kundi si Camus, ang dating kasamahan ni Bruno. Sa Gate 6, ang mga maharlikang sundalo ay mukhang na-overwhelm ng mga Holy Knights hanggang sa wakas, dumating si Salomon at inilabas ang banal na pamamaraan ng Holy Knights. Sa ibang lugar, dadalhin na sana ni Charlotte ang mga gamot sa pharmacy, ngunit pinigilan siya ni Cedric dahil delikado ang sitwasyon. Kasabay nito, nakita ni Charlotte na bumalik si Palma mula sa Mershire. Pagkatapos ay sinuri ni Palma kung gaano kalayo ang pagkalat ng epidemya, at ilang sandali pa, nakita niya ang kanyang ama at lumapit sa kanya. Iniulat niya kay Bruno na ang inspection sa Mershire ay ipinasa kay Ellen. Pagkatapos noon, nilapitan nila ang karamihan ng mga Holy Knights na wala ng lakas. Sa panahon ng interogasyon, nalaman na ang Knights ay nagdadala lamang ng mga utos mula sa isang lalaking hindi nila kilala. Hindi pala alam ng lima ang tungkol sa itim na salot. Ipinaliwanag ng isa sa mga kabalyero na nabihag ng lalaki ang mga mamamayan at may kapangyarihang pumatay ng libu-libong tao sa isang kisap mata dahil sinapian siya ng masamang espiritu. Matapos kumpirmahin ang mga katangian ng lalaki mula sa mga banal na kabalyero, sa wakas ay nalaman nilang si Camus ang may pakana ng lahat ng ito. Bago namatay ang mga banal na kabalyero, sinabi nilang nagawa na nila ang kanilang gawain, at ngayon ay magiging ligtas na ang mga mamamayan. Sa ibang lugar, sumugod si Charlotte sa pharmacy pagkatapos makumpirma na ligtas ito. Samantala, plano ni Palma na pumunta sa pharmacy para gumawa ng gamot. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang isang itim na anino sa ibabaw ng kanyang pharmacy, kaya nagmadali siyang pumunta sa pharmacy. Kasabay nito, nang hindi napansin ang itim na anino, si Charlotte ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa pharmacy, si Cedric sa likuran niya. Nang makitang bukas ang bintana ng pharmacy, natitiyak ni Charlotte na nakauwi na si Palma at nasa kanyang opisina. Kasabay nito ay muling tumunog ang mga kampana. Binuksan ni Cedric ang pinto ng pharmacy, at pumasok si Charlotte. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba dahil naka-unlock ang gate. Bago pumasok sa pharmacy, binalak ni Cedric na tingnan muna ito. Gayunpaman, nang hindi alam ang kanyang plano, pumasok si Charlotte sa bakanting silid ni Palma. Pagpasok ni Cedric sa kwarto ay bigla siyang naparalisa ni Camus. Kasabay nito, si Palma, nakararating lang sa pharmacy, pagkatapos ay ginamit ang kanyang divine eyes at nakitang nasa laboratory niya na ang itim na anino. Ilang sandali pa, sumama na si Bruno kay Palma para pumunta sa laboratory. Sa kabilang banda, si Camus, na nasa lab, ay nakaramdam ng malakas na aura na dumarating sa lugar na iyon. Pagdating sa lab, nakita nila si Cedric at Charlotte na nahimatay sa sahig. Pagkatapos ay hiniling ni Bruno kay Palma na tulungan sila habang akitin niya ang atensyon ni Camus. Isang labanan ang naganap sa pagitan ni na Bruno at Camus. Samantala, sinubukan ni Palma na gamutin sina Cedric at Charlotte at nakakita ng lason sa kanilang mga sugat. Gayunpaman, sa wakas ay na-corner si Bruno at nagdala si Camus ng lason na bote para sa kanyang mga eksperimento. Matapos pagalingin sina Cedric at Charlotte, sinugod ni Palma ang kanyang ama. Kitang-kita ang galit niya na si Camus ay nagsagawa ng kasuklam-suklam na mga eksperimento sa mga tao at naging sanhi ng maraming tao na mamatay mula sa Black Death. Pagkatapos ay pinakawala ni Palma ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos ng pharmacy hanggang, sa wakas, namatay si Camus at itinapon sa labas ng pharmacy. Kasabay nito, may ilaw na nagmumula sa pharmacy, kaya nakita ito ng mga tao. Iniisip ni Salomon kung ito ba ang purification light ng Yakusen God. Sa mga alamat, ang Diyos na si Yakusen ay sinasabing may maraming kakayahan, at ang pinakakakilakilabot na kakayahan ay ang kapangyarihan ng purification. Sa mga sinaunang talaan, maaaring alisin ng Diyos na si Yakusen ang masasamang espiritu at mapahinto ang mga salot gamit ang kanyang cetro. Matapos ang insidente iyon, nagpatuloy ang pamamahala at paggamot sa itim na salot. Di nagtagal pagkatapos, ang inspeksyon ng mga barkong pangkalakal para sa Fair of St. Flove ay pinigilan ni Ellen ang pag-access ng sakit mula sa daungan. Sa kabilang banda, gumagawa si Palma ng karagdagang dosis ng levofloxacin para sa Black Death. Sa kabutihang palad, ang pagbawi sa kabisera ng Imperial ay umuusad ng maayos, at ang banta ng itim na salot ay hamupa. Natuklasan ng pharmacy school ng Imperial Capital ang bakterya at antibiotic na gumagawa ng streptomycin ay nililinang. Kasabay nito, ang mga bakuna para sa iba't ibang mga nakakahawang sakit ay patuloy na ginagawa. Pagkalipas ng dalawang buwan, inihayag ng Reyna na tapos na ang banta ng itim na salot. Nang marinig iyon, mukhang masaya ang mga tao, at ang Parallel World Pharmacy ay muling nagbukas.
Sa pagtatapos ng anime, ipinakita na ang pinto sa Parallel World Pharmacy ay binuksan, at maraming tao ang pumila at pumasok upang kumuha ng gamot doon. Si Raima ay isang 11 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika at misteryo. Pero bago siya napunta dito, siya ay dating isang normal na uring manggagawang lalaki na naninirahan sa Urban Japan, nagpapaalipin sa isang corporate environment, sumusunod sa utos ng walang kakayahan na boss, nagtatrabaho sa isang mahirap na trabaho, at nakulong sa isang walang katapusang sirkulo ng paghihirap ng korporasyon. Isang araw, habang siya ay natutulog, siya ay nauwi sa pagbahing sa kanyang pagtulog, na humantong sa kanyang pagkahulog mula sa kama, at tumama ang kanyang ulo sa sulok ng isang mesa, na humantong sa isang pagdurugo sa utak na ikinamatay niya sa kanyang pagtulog. Napakasamang paraan para mamatay, madidismaya si Truck-kun. Nagising siya sa harap ng tatlong kakaibang tao, na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga Diyos. Ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa kanyang kamatayan, at kahit na siya ay kinikilala ang kanyang pagkabigo sa gayong nakakahiya na kamatayan. Sinabi sa kanya ng mga Diyos na ipapadala nila siya sa isang alternatibong mundo, na puno ng mahika at pantasya, at doon siya mabubuhay ng ayon sa gusto niya. Mabilis siyang sumang-ayon dahil pagod na siya sa kanyang buhay sa Earth, at bilang regalo sa pamamaalam, ipinagkaloob din sa kanya ng mga Diyos ang kakayahang gumamit ng maraming anyo ng elemental magic, na isang medyo bihirang bagay. Ipinaliwanag nila na ilalagay nila siya sa katawan ng isang 8 taong gulang na bata, at mula roon, siya ay mag-isa na. Nagpaalam siya sa kanila, at agad na inilipat sa katawan ng isang bata, at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang lugar, na napapaligiran ng malalagang kagubatan at bundok. Naglalakad siya sa paligid ng isang puno at sinipa ito, pinutol ang puno sa kalahati at nalaman na ang kanyang katawan ay isang bata, ngunit ang kanyang isip at lakas ay napanatili mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad at ginalugad ang lugar, nakita niya ang isang kulay asul na slime, na agad niyang nagustuhan, at talagang cute ang mga ito. Mabilis niyang binuksan ang kanyang guidebook at natutunan kung paano gumamit ng magic na hahayaan siyang paamuin ang slime, at matagumpay niyang nagawang maging pamilyar ang slime. 3 taon na ang lumipas at si Raima ay comfortable pa rin namumuhay sa loob ng kagubatan na mag-isa. Sa paglipas ng mga taon, nakakolekta siya ng higit sa 1,000 iba't ibang uri ng mga slime at mahilig magsaliksik sa mga ito. Ang ilan sa kanyang mga slime ay nakakagawa ng lason, ang ilan sa kanila ay nakakapaghugas ng pinggan, at ang ilan sa kanila ay nakakapagtapon pa ng basura. Siya ay namumuhay ng isang mapagpalang buhay nitong 3 taon at ni isang tao ay walang nakilala. Isang araw, habang dumadaan sa kagubatan, narinig niya ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw at pumunta upang siyasatin ang problema, at napagtanto na ito ay isang grupo ng mga lalaki, na tila mula sa kabisera, at ang isa sa kanila ay nasugatan na nakahiga sa ibabaw ng sarili niyang dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga tao mula nang siya ay muling magkatawang tao sa mundong ito. Kaya naman medyo kinakabahan siyang lumapit sa kanila, ngunit nang makitang ang isang tao mula sa grupo ay nasugatan sa moral na malayo sa anumang tulong medikal, nagtulak siya na lumapit sa kanila. Sa sandaling sinubukan niyang magsalita, hinugot ng isa sa mga lalaki ang kanilang espada, itinutok ito sa kanya. Mabilis niyang sinabi na mayroon siyang gamot at sinubukan siyang lapitan ng manggagamot mula sa grupo. Nilasahan niya ang likido at ipinahayag na ito nga ay gamot, mabilis na ipinakain ito sa nasugatan na lalaki. Sa lalong madaling panahon ang nasugatan ay nagsimulang huminga ng normal sa isang mahimbing na pagtulog. Nagpapasalamat sila kay Raima habang sinasabi nitong sundan siya. Sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga slime at mabilis na bumunot ang mga lalaki ng kanilang mga espada, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na sila ay kanyang mga pamilyar. Narating nila ang isang bundok at nalilito, ngunit biglang nagsagawa ng mahika si Raima at isang nakatagong pinto ang lumitaw sa dingding ng bundok. Inaanyayahan niya ang lahat habang namangha sila sa katotohanan na ang 11 taong gulang na batang ito ay maaaring magsagawa ng gayong mahika. Ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Jamil, isang duke, na ikinagulat niya at agad niyang iniyuko ang kanyang ulo. Sinabihan siya ni Jamil na bumangon dahil siya ang tumulong sa kanila. Ang iba ay nagpapakilala sa kanilang sarili bilang Camille, Zeph, at Jill, at sinasabi sa kanya na ang nasugatan ay si Hios. Ipinaalam nila sa kanya na habang sinusubukang maglakbay sa kagubatan, inatake sila ng isang grupo ng mga bandido, at sa kasunod na pandarambong, nasugatan si Hius. Si Jamil ay tumingin sa kanya at nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang sarili dahil siya ay napaka-curious na malaman kung paano ang 11 taong gulang na bata ay nakaligtas sa kagubatan na ito, dahil ang kagubatan na ito ay isang napakadelikadong lugar, kahit na para sa isang sinanay na tao. Gayunpaman, mabilis na nakabuo si Raima ng isang kwento tungkol sa kung paano siya nakatira noon kasama ang kanyang mga lolo't lola, ngunit 3 taon na ang nakalilipas, pareho silang namatay at dito na siya nakatira mula noon. Kumuha si Camille ng bowl ang kristal mula sa kanyang backpack at hiniling sa kanya na hawakan ito.
Ipinaliwanag niya na kung hinawakan ito ng isang kriminal, ito ay magiging pula, kung hindi, ito ay mananatiling asol at bukod doon, sinasabi rin ito sa iyo ang tungkol sa edad, kasarian, at lahi din ng tao. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Raima ang bola at ito ay naging asol, ngunit nakabigla pa rin ito sa iba pang mga lalaki dahil ang kanyang mga estatistika ay napakataas para sa isang bata. Kinabukasan, gumaling si Hughes at nagpasya silang lahat na umalis. Nagpasalamat siya kay Raima at sinabi sa kanya na kung mayroon siyang anumang problema, kailangan lang niyang pumunta sa Kapitolyo at hanapin siya. Naghiwalay sila ng landas pagkatapos noon. 2 linggo na ang nakakaraan mula nang magpaalam siya kay Jamil at sa kanyang mga tauhan, at habang nakahiga sa bukas na lugar na may mga slime, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumangala siya upang makita si Hughes na naglalakad palapit sa kanya kasama ang iba. Pero sa pagkakataong ito, mas marami na ang tao kaysa dati. Nilapitan siya ni Jamil, ipinakilala si Raima sa kanyang ama at sa kanyang asawa, na parehong tuwang-tuwa nang makita siya at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng mga tripulante. Ipinakilala din niya ang kanyang anak na babae na nagngangalang Elia, na halos kasing edad ni Raima. Hanga ang ama ni Jamil sa dami ng slimes na pinaamo ni Raima hanggang ngayon. Tinanong siya ni Elia paano magkasya ang lahat ng mga slime na ito sa isang maliit na bahay. Sumagot siya sa pagsasabing nagsasama-sama lang sila at naging isang malaking slime. Siya ay nagpapatuloy sa pag-utos sa mga slime na magsama-sama. Daan-daang slime ang nagsasama-sama at naging napakalaking slime na lubos na ikinagulat ng asawa ni Jamil na isa ring salamangkero, at sinabi kay Raima na walang sinuman sa naitalang kasaysayan ang nakaaamo ng malaking slime. Iniimbitahan ni Raima ang lahat sa loob ng kanyang bahay at ipinakita siya sa paligid. Binigyan siya ni Jamil ng isang napakamahal at magarbong mukhang orasan na malugod na tinanggap ni Raima bilang tanda ng pasasalamat. Sinabi rin sa kanya ni Jamil na bukod sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat, mayroon din silang kahilingan para sa kanya. Biglang bumangon si Elia at sinabi kay Raima na ang kanilang buong pamilya ay nagmula sa mga dakilang beast tamers at nais din niyang sumama sa kanilang hanay balang araw, ngunit hindi pa niya napaamo ang isang halimaw sa kanyang buhay at sa sandaling marinig niya ang tungkol kay Raima, gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa mga slime mula sa kanya. Isinulat niya kung gaano karaming mga slime ang mayroon siya at pagkatapos ay sinabi na mayroong 2 uri ng slime na hindi nakilala sa alinman sa mga libro at kahit na ang kanyang ina, na isang napakatanyag na salamangkero at beast tamer, ay nagsabi sa kanya na hindi pa niya nakikita ang mga ito o nakarinig ng slime na ganyan. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay kilala bilang ang cleaner slime at ang scavenger slime. Kinakain ng scavenger slime ang lahat ng dumi at gumagawa pa nga ng pataba para sa mga halaman, samantalang ang cleaner slime ay kayang linisin ang anumang uri ng dumi o dumi na nasa anumang bagay. Para ipakita kung gaano sila kagaling, hinugot niya ang isang piraso ng tela mula sa isang goblin na kanyang napatay. Ang tela ay sobrang maitim at madumi, ngunit sa sandaling ipasok niya ito sa loob ng cleaner slime, sinimulan niya itong hugasan, at pagkatapos ng ilang segundo, isang napakalinis na tela ang ginawa, na ikinagulat ng mga katulong ng pamilya ni Jamil. Dahil ayon sa kanila, ang Goblin's Grime ay isa sa pinakamahirap linisin. Ito ay lubos na nagpahanga kay Elia, na nagpasya na ang kanyang unang slime ay maging isang cleaner slime at hiniling kay Raima na bigyan siya ng mga direksyon upang mahuli ito. Siya ay mabilis na gumuhit ng isang mapa sa isang lawa, kung saan ayon sa kanya, ang mga slime ay nakikita ngunit sinasabi rin na kailangan nilang akitin ito. Kung walang pang-akit, ang slime ay hindi darating sa kanila. Medyo nahihiya siya nang magtanong siya tungkol sa pang-akit, ngunit sa huli ay sinabi sa kanya na ang mga slime na ito ay naaakit sa iyong amoy sa katawan. Ang tanging paraan upang maakit sila ay ang paghuhugas ng iyong sarili sa bathtub, at pagkatapos ay kolektahin ang ginamit na tubig. Medyo napahiya si Elia, ngunit hinila niya ang sarili, at pumunta sa bathtub, determinadong hulihin ang kanyang slime anuman ang mangyari. Naghugas siya ng sarili, nag-iipon ng tubig, at lumabas kasama ang kanyang entourage sa lawa, habang si Raima ay nananatili. Sa oras na magsimulang lumubog ang araw sa gabi, bumalik si Elia kasama ang iba, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha, na nagpapakita ng mahalagang slime na kanyang nahuli. Masayang-masaya ang lahat at sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Tinanong ng ama ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano at sumagot siya na hindi pa niya talaga alam kung saan niya gustong pumunta. Hindi inaasahang inalok siya ng ama ni Jamil na sumama sa kanilang paglalakbay sa ibang lugar. Nagulat si Raima sa panukalang maglakbay kasama ang pamilya ng duke. Nang makita niya ang kanilang mga pagod na mukha, nagpasya siyang kagati ng bala at pumayag na sumama sa kanila. Kinabukasan, sinabihan nila si Raima na ikarga lahat ng kailangan niya sa bagon. Ngunit sa halip, tumugon siya na alam niya ang mahika sa pag-iimbak at literal na inilalagay ang lahat ng naruroon sa loob ng kanyang bahay sa isang mahiwagang imbakan, na muling nakakagulat sa bawat taong naruroon, dahil ang ganitong uri ng mahika ay isang hindi pangkaraniwang sining sa mga araw na ito.
Bumaba si Raima sa basement sa huling pagkakataon upang magdasal sa mga estatwa ng mga diyos na kanyang itinayo doon, at ipinangako niya sa kanila na gagawa siya ng bagong set ng mga estatwa para sa kanila kapag narating niya ang kanyang destinasyon. Nakaupo siya sa loob ng bagon kasama si Jamil at ang kanyang pamilya, at sa wakas ay nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Mukhang magiging maganda ang lahat sa mga unang araw dahil nagagawa nilang maglakbay ng malalayong distansya bawat araw, maglagay ng mga toode para sa gabi, gumawa ng masarap na pagkain sa tabi ng apoy sa kampo, at matulog sa ilalim ng mga bituin. Ngunit isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanila, isang putik na umaagos sa isang burol. Sinimula ni Camille na tawagin si Jamil, at ipinaalam sa kanya na nagkaroon ng pagguho ng lupa at hindi na sila makakasunod sa ganitong daan, at ang pinakamahusay nilang mapagpipilian ay umikot, na kahit papaano ay magdagdag ng 3 araw sa kanilang paglalakbay. Narinig ito ni Raima at inilabas ang kanyang kapote, na ginawa niya sa tulong ng mga katangian ng water repellent ng slime at lumabas. Gumagawa siya ng barrier para sa iba pang mga lalaking nakatayo sa ulan, para hindi sila mabasa, at nagsimulang magchant ng ilang spells. Gumagamit siya ng kombinasyon ng earth magic para patagin ang landslide, at gumawa ng paraan sa ibabaw ng mga ito, na nagliligtas sa kanila sa maraming dagdag na araw ng paglalakbay. Si Jamil ay labis na nalulugod at nagpapasalamat muli sa kanya para sa kanyang tulong bago sila nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon na ang lungsod ng Silfall, at ang pamilya ng duke ay nag-alok kay Raima ng pagkakataong tumira sa kanila, na tinanggap niya. Ang mga minahan sa lungsod na ito ay naging pader ng kanilang mga dating pag-angat, at si Jamil ay may responsibilidad na ibalik sila sa kanilang dating kaluwalhatian. Sa unang araw, dinala ng pamilya ni Jamil si Raima sa simbahan, kung saan siya magpapabinyag at ipapakita sa kanya ang kanyang mga estatistika sa stat board. Pumasok siya, at sa sandaling ibinaba niya ang kanyang stat board, inilipat siya sa ibang espasyo, kung saan binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang mga diyos na nakatingin sa kanya. Sa una ay iniisip niya na siya ay namatay muli, at nagtanong kung siya ay patay na, kung saan ang mga diyos ay sumagot na siya ay buhay at maayos, ang mga diyos ay nais lang na makipag-usap sa kanya. Kaya't hinila nila siya palabas ng mundo sa maikling panahon. Binabati nila siya para sa mga tagumpay na naipon niya para sa kanyang sarili sa 3 taon na ito, at ipinahayag sa kanya na sinusunod nila ang bawat isa sa kanyang mga pagsasamantala. Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit walang nakakakilala sa scavenger at sa cleaner slime ay dahil nilikha sila ni Raima. Sinasabi rin nila sa kanila na may mga pagkakataon na dati, nang dinala nila ang mga tao mula sa Earth pabalik sa mundong ito, at si Elia ay may mga ninuno mula sa kanyang ama at panig ng kanyang ina, na muling nagkatawang tao mula sa Earth. Mula sa panig ng kanyang ama, muling nagkatawang tao ang isang batang babae na gustong maging tagapagsanay ng hayop, at nauwi sa pagiging isa sa mga pinakadakilang beast tamers sa mundong ito, at mukhang nakakuha si Elia ng maraming gene mula sa kanya. Samantalang mula sa panig ng kanyang ina, muling nagkatawang tao ang mga diyos ng isang lalaki na isang tamang otako, at humingi ng mga kakayahan sa pakikipaglaban na walang kapantay ng sinuman sa mundong ito. Marami sana siyang masasamang gawain, ngunit napaka-awkward niyang umalis sa kanyang tahanan at namatay siya sa katandaan. Nagkwentuhan pa sila ng kaunti bago magpaalam ang mga diyos at sabihin sa kanya na kung may anumang oras na gusto niyang makipag-usap sa kanila, maaari lamang siyang pumunta sa simbahan upang manalangin sa kanila. Pinasalamatan niya sila para sa kanilang pananaw at suporta bago siya ibalik sa kanyang mundo. Tinatanggap siya ng pamilya ng duke nang lumabas siya ng silid, at ang ama ni Jamil ay nag-aalok sa kanya ng ilang payo. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi kapani-pani walang malakas at talentado para sa kanyang edad, na magdadala sa mga mata ng maraming mas mababa sa disenteng mga individual sa kanya, at magiging tungkulin niyang paghiwalayin ang mabuti sa masama, at piliin para sa kanyang sarili. Sinabi rin niya sa kanya na itago ang kanyang lakas hanggat maaari, at sumali sa isang guild upang mag-rank up at bumuo ng kanyang katayuan. Tinanong siya ni Elio tungkol sa kanyang kakayahan sa mahika, at ang sikreto sa kanyang paghawak ng mahika. Ibinunyag niya na mayroon siyang magic capacity na 178,000, at ang prinsesa ay tumanggo sa kanyang ulo at ipinahayag na siya ay may magic na kapasidad na 200,000, na ikinagulat ni Raima. Sinabi niya sa kanya na ang mga taong ipinanganak na may hindi likas na mataas na kakayahan sa mahika, kadalasang nahihirapang kontrolin ang kanilang mahika, at napipilitang matuto ng mga paraan upang pamahalaan ang kanilang kakayahan sa mahika. Ngunit sa ilang kadahilanan, si Raima ay nakakagamit ng mahika ng napakahusay. Pumunta sila sa isang lalaking nagpapaamo ng hayop na may iba't ibang uri ng mga tagapagsanay, ngunit tumanggi silang tanggapin si Raima, dahil ang tanging hayop na pinaamo niya ay mga slime, na walang gaanong kakayahang lumaban. Sinabihan ni Jamil si Raima na huwag masiraan ng loob dahil mas marami siyang katangian ng pakikipagsapalaran, tulad ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at survival instincts. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang adventurer's guild, kung saan kailangan niyang sumailalim sa isang pagsubok. Isang napaka nakakatakot na lalaki ang dumating upang subukan ang kakayahan ni Raima, at binigyan siya ng pana at palaso,
sinabihan siyang tamaan ang lahat ng limang target nang hindi sumasablay ang isang arrow at umatras. Inilabas ni Raima ang kanyang mga arrow at sinimulang ishoot ang mga ito sa napakabilis na galaw. Nagtatapos sa pagtama sa bawat solong target ng walang kabiguan, at hindi lamang iyon, nagagawa rin niyang maabot ang bullseye sa bawat solong target. Ang susunod na gawain ay pagpapatama sa kanya ng maraming gumagalaw na target ng sabay-sabay, at sa pagkakataong ito sa halip na limang target, magkakaroon ng 50 target. Ang mga target ay nagsimulang mabilis na bumaril mula sa makina, at sa sorpresa ng lahat, sinimulan niya ang pagbaril sa kanila ng mas mabilis kaysa dati, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila ng walang kabiguan. Ang huling apat na target ay binaril ng sabay-sabay, at sa sorpresa ng lahat, nagagawa niyang mag-shoot ng apat na arrow ng sabay-sabay, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, nang matapos siya, binato siya ng kutsilyo ng lalaki, na nagawa niyang saluin at ibinalik sa kanya, bago tumalon para salakayin siya. Ang lalaki ay nagsasabi sa kanya na huminto at ipaalam sa kanya na ito ay isang pagsubok ng kanyang kaligtasan ng buhay instincts, at siyang unang isa na nakagawang hindi lamang umiwas sa pag-atake, ngunit sa pag-atake din pabalik. Ibinunyag niya na siya ang pinuno ng guild na ito, at sinabi kay Raima na siya ay tinanggap sa guild, at binigyan ng rank G para magsimula. Pinapayuhan din niya siya na suriin ang noseboard para sa anumang mga pagkakataon sa trabaho sa kanyang antas. Pumunta siya at nakita niya ang isa sa mga listahan ng trabaho na nangangailangan ng paglilinis ng bahay, at iniisip niya sa kanyang sarili na ito ang perpektong trabaho para sa kanya at sa kanyang scavenger at cleaner slimes. Kinuha niya ang trabaho, at kinabukasan, inimpake niya ang kanyang slime, at pumunta sa bahay. Isang babae na isang catwoman ang sumasagot sa pinto nang kumatok siya dito. Pagkabukas na pagbukas niya ng pinto, may mabahong amoy na lumabas sa bahay. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak, nagpasalamat sa kanya sa pagkuha ng trabaho, na nagpapahinala kay Raima sa laki ng kanyang problema. Ang pangalan ng babaeng kusa ay si Mia, at ipinaliwanag niya kay Raima na ang kanyang bahay ay itinayo sa tabi ng isang malaking basurahan, at isang araw, nang wala sa oras, ang pader ay gumuho at ang napakaraming basura ay dumaloy sa kanyang basement. Napakalaki ng basura kaya walang gustong magtrabaho dito, at mula noon ay namumuhay na siya sa paghihirap. Nakiusap siya kay Raima na huwag umalis pagkatapos makita ang lawak ng problema, at ipinangako niyang hindi. Pumasok sila sa loob ng bahay, at manghang-mangha si Raima sa dami ng basurang naipon. Siya ay nagpasya na ang tanging paraan upang mahawakan ang problemang ito ay magsimula sa simula. Bumangon siya at kinuha ang kanyang slime at pumunta sa katabing mga basurahan, kung saan inilabas niya ang kanyang mga scavenger slime upang harapin ang lahat ng naipon na mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga scavenger slime ang kanilang trabaho, at ginamit niya ang mga cleaner slime sa susunod, kasama ang kanyang mga mahiwagang kakayahan upang linisin ang bawat lugar sa mga dingding, hanggang sa magmukha itong bago. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa bahay ni Mia at nagsimulang gamitin ang kanyang slimes upang tanggalin ang lahat ng basura, bago i-disinfect ang lugar at gumamit ng cleaner slimes upang maging malinis ito. Ginagamit din niya ang kanyang earth magic para itagpi ang higanteng butas sa dingding, na labis na ikinatuwa ni Mia na nagsimula siyang umiyak muli. Pinirmahan niya ang form sa pagkumpleto ng trabaho, at nagdagdag pa ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat sa pagkuha ng trabaho. Bumalik siya sa guild at kinukolekta ang gantimpala. Ngunit bago pa man siya makaalis ay nilapitan siya ng guildmaster na tinawag siya sa kanyang silid at naupo sila. Pinasalamatan niya siya para sa trabahong ginawa niya sa lugar ni Mia at humingi ng pabor sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang mga kalapit na communal toilet ay hindi pa nalilinis sa loob ng mahabang panahon at walang sino man ang handang humawak at harapin ang sitwasyon. Sa tingin niya ay si Raimo lang ang makahaharap dito kaya pumayag siya. Muli niyang dinadala ang kanyang mga scavenger at cleaner slime sa trabaho, at nagbihis ng protective gear bago pumasok sa malaking communal toilet. Sa sandaling bumukas ang gate, ang napakaraming usok na nagmumula sa nabubulok na bagay ay nagsimulang lumabas, ngunit siya ay nagpatuloy at pumasok sa loob. Siya ay ganap na nabigla sa kabigatan ng sitwasyong ito, at agad na kumilos. Sa kabutihang palad, dahil ang mga scavenger slime ay nakakuha ng napakaraming pagkain sa lugar ni Mia, mabilis silang lumaki at dumami, na nagpabilis sa gawain, ngunit tumagal pa rin ng napakalaking oras upang linisin ang isa sa 30 palikuran. Sa oras na nadisinfect niya ang palikuran, napansin niyang may nakamamatay na lason na tumutulo, at mabilis siyang nakalabas. Tumawag siya ng isang pagpupulong kasama ang pamilya ng duke at ang guildmaster, na nagpapalam sa kanila tungkol sa sitwasyon. Nabigla sila sa balitang ito, at hindi makagawa ng plano dahil wala silang sapat na lakas ng tao upang linisin ang mga palikuran, lalo na ang isang taong handang pumasok sa banyo na may lumalabas na lason. Tiniyak ni Raima sa kanila na wala siyang kailangan, at siya lang ang papasok, dahil mayroon siyang sapat na mga estatistika ng resistance upang gumaling at makabawi ng mabilis. Nag-aatubili ang pamilya ng duke na payagan siya, ngunit nang wala silang makitang paraan, pumayag sila.
hiniling niya sa kanila na magtipo ng ilang mga adventurer at i-post ang mga ito, upang walang sinumang makipagsapalaran malapit sa banyo. Kinabukasan, nasa loob siya ng palikuran, at sinimulang linisin ang mga ito ng sabay-sabay, lumalabas sa gabi upang uminom ng ilang pampagaling na potion, pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Pagsapit ng umaga, natapos na niya ang kanyang trabaho, at sinalubong siya ni Mia, na isa rin sa mga adventurer na nakapost sa labas. Binabati siya ng lahat sa kanyang dakilang gawain, at umalis sa kanyang bahay. Ang paraan ng pag-alala niya sa kanyang nakaraang buhay sa pagtatrabaho ng lampas hating gabi ay normal para sa kanya kahit noon. Ang kanyang ina ay palaging naghihintay sa kanya nang hindi natutulog. Nakaramdam siya ng kirot habang inaalala ang walang laman na bahay noong namatay siya, at kung paano siya nalulungkot. Pumasok siya sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng buong pamilya ni Duke Jamil, at pagkakita sa lahat ng naghihintay sa kanya, naluluha siya at nagsimula siyang umiyak habang inaalo siya ng asawa ni Jamil. Nang magising si Raima kinaumagahan at bumaba na para mag-almusal, sinalubong siya ni Ilya ng masaganang pagkain, at humingi ng pabor sa kanya. Hiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano maglaro ng mahika na tinanggap ni Raima. At pagkatapos ng masarap na almusal, lumabas silang lahat dala ang unang piraso ng mahika na itinuro niya kay Elio na lumilikha ng mga bula sa tulong ng magic ng tubig at hangin. Sa una, siya ay may ilang mga problema dahil ang kanyang mga bula ay hindi kasing lakas ng sa kanya, at madaling mawala, samantalang ang kanyang mga bula ay napakalakas at nananatili sa kanilang aktwal na anyo sa napakatagal na panahon. Tinuturuan din niya ito kung paano mag-cast ng water magic upang lumikha ng iba't ibang hugis, at habang pinaglalaroan niya yun, hiniling niya naturuan ni Camille ang kanyang sarili ng ilang offensive magic dahil kulang siya sa mga kakayahang iyon sa ngayon. Siyempre si Camille ay sumang-ayon at nagsimula sa pagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng mga arrow ng apoy. Nakapagtataka, si Raima ay madaling makapaghagis ng mga arrow ng apoy, at sa halip na gumugol ng masyadong maraming oras sa pagsisikap na matutunan ito, sumulong na lang siya sa lahat ng iba't ibang uri ng offensive na mahika na alam ni Camille, tulad ng firewall, ice wall, ice arrow, water spiral, at iba pa. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Camille na itinuro na niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya at wala na siyang maituturo sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanong ng mayordomo ng pamilya si Raima kung alam niya ang spatial magic, kung saan siya ay tumugo na alam niya ang ilang space magic tulad ng teleportation, at ang paglikha ng mga storage. Hiniling sa kanya ng mayordomo na ipakita ang kanyang kakayahan sa teleportasyon na kayang gawin ni Raima. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magturo sa warp magic, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa mas mahabang distansya. Tuwang-tuwa si Raima sa kanya, at natutunan niya ang warp magic. Sa paglaon, tinuruan din niya si Raima kung paano lumikha ng isang dimensional na imbakan na may oxygen sa loob nito, para madali siyang makapagdala ng mga kalakal, ngunit pwede din sa mga nabubuhay na nilalang. Kailangan ni Raima sa buong araw para malaman ang mahika na iyon. Ngunit sa oras na lumubog ang araw, matagumpay na niyang nagagawa ang isang dimensional na storage magic, at ngayon ay may kakayahang dalhin ang lahat ng kanyang slimes ng napakadali. Kinabukasan ay naglakbay silang lahat sa mga minahan ng bakal ng lungsod, at si Raima kasama si Elio at ang kanyang kasama ay pumasok sa baras ng minahan upang alisin ang mga halimaw na sumasakop dito. Habang naglalakad sa mga shaft, sila ay napahinto ng isang higanteng cave mantis, na hindi isang napakalakas na halimaw, ngunit maaaring dumami ng medyo mabilis, kaya ang mga higanteng sangkawon ng mga ito ay maaaring maging isang problema. Ang iba ay nagpa siya na hayaan si Elio na harapin ang solo cave mantis. Nagsimulang maglakad ang mantis patungo sa kanya at gumamit siya ng ice arrow, ngunit hindi niya nakuha ang pag-atake. Nagsimulang tumakbo ang mantis patungo sa kanya, ngunit bago siya nito ma-atake, nagawa niyang patayin siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isa pang ice arrow. Kinagamit ni Raima ang kanyang mga scavenger slimes upang linisin ang katawan, at sumulong sila. Bigla silang nakatagpo ng isang grupo ng mga cave mantis, at sa pagkakataong ito, nagpa siya si Raima na harapin sila. Tumakbo siya patungo sa kanila, inilabas ang kanyang mga punyal, at ginamit ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang sarili bago tumalon sa mga mantis, pinatay sila ng sunod-sunod. Inilabas niya ang kanyang slimes at nagsimulang maglinis nang may makita si Elio sa dikalayuan, at tumakbo siya patungo dito. Ito ay lumabas na isang metal slime na nakuha niya at ibinigay kay Raima bilang regalo para sa pagtuturo sa kanya ng paglalaro ng mahika. Tuwang-tuwa si Raima sa regalo, at napatay nila ang natitirang mga halimaw na sumasakop sa baras bago lumabas. Habang sinusuri ang slime, may pumasok sa isip ni Raima, at sa wakas ay gumamit siya ng kombinasyon ng mahika upang kunin ang iron ore mula sa lupa at i-convert ito sa isang iron ingot. Nakagulat ito sa duke, at dinala niya si Raima sa isang mangangalakal sa lungsod, kung saan ipinakita ni Raima ang kanyang mga kakayahan na gumawa ng hindi kapani-paniwalang magagandang bagay. Agad na pumayag ang trader na ibenta ang produkto ni Raima, at tiniyak ni Jamil na ang negosyante ay isang mapagkakatiwala ang tao.
Kinabukasan, tinawag ng Guildmaster ang isang grupo ng mga adventurer para sa isang pulong at sinabi sa kanila na ang susunod nilang trabaho ay ang pag-clear ng isa pang mineshaft na pinamumugar ng mga halimaw. Kinabukasan, siya ay sinundo sa isang karwahe mula sa kanyang bahay ng isang grupo ng mga adventurer, at dinala sa inabandunang mineshaft, kung saan sila ay binati ng Guildmaster. Pinaalis niya ang mga ito at ipinaalam na sa loob ng baras, haharapin nila ang isang bangkos ng mga cave mantis, cave rat, at cave bat. Kung mag-isa sila ay hindi isang problema, ngunit sa malalaking grupo, maaari itong maging isang malaking banta upang harapin. Ang mga adventurer ay pumasok sa loob, at habang naglalakad, napagpasyahan nila na ang mga halimaw na naninirahan sa lupa ay haharapin ng iba, habang ang mga lumilipad na halimaw ay haharapin ni Raima, dahil siya lang sa grupo ang nakakaalam ng offensive magic. Matapos i-clear ang lugar, iniiwan nila ang baras para sa isang maliit na pahinga. Ngunit pagdating nila sa labas, naramdaman nilang may mali at talagang ipinaalam sa kanila ng Guildmaster na isang grupo ng mga adventurer ang napalibutan ng humigit kumulang 500 goblins, at nasugatan ng husto. Sinabi niya sa lahat na ililigtas nila sila at talunin ang mga goblins. Lahat sila ay pumasok sa mga dungeon, ngunit sa pagtataka ng lahat, mali ang pagkalkula nito sa bilang ng mga goblins na kanilang haharapin. Sa halip na 500, mayroong higit sa 2,000 goblins. Ang mga adventurer ay nagsimulang makisali sa kanila sa labanan, ngunit dahan-dahan ang kanilang mga arrow ay nagsisimulang maubusan, at gaano man karami ang kanilang napatay, tila walang katapusan ang mga goblins. Nagpa siya si Raima na takpan ang bawat adventurer sa loob ng isang soundproof barrier, at gumamit ng mga sound blast. Bago ilabas ang kanyang mga slime mula sa dimensional na imbakan, ang mga slime ay nagtatapos sa pag-atake sa lahat ng mga goblins at talunin sila. Bago sila makapagdiwang gayunpaman, ang commander ng mga goblins kasama ang isang grupo ng iba pang mga hobgoblins ay lumabas mula sa kuweba, ngunit si Raima, kasama ang kanyang mga slimes at ang iba pang mga adventurer ay nagawang ibagsak ang mga goblins nang hindi pinahintulutan ang sinuman na mapatay. Sa pagtatapos nito, lahat ay sakop ng mantsa ng goblin ngunit salamat sa mga cleaner slimes na mayroon siya, lahat sila ay nalinas bago tapusin ang quest at umuwi. Sa kanyang pagdating, nakipagkita siya sa pamilya ng duke, at sa sorpresa ng lahat, sinabi sa kanila na gusto niyang magukit ng sarili niyang landas mula ngayon, at salamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng oras na ito ay patuloy siyang kumukuha ng tulong mula sa kanilang lahat, at wala siyang ginagawa sa kanyang sarili hanggang ngayon. Nakapaglakbay lamang siya sa lungsod na ito dahil ang pamilya ng duke ay magiliw na nag-imbita sa kanya na manatili sa kanila, at pagkatapos ay sila ang tumulong sa kanya na mabanyagan bago siya dalhin sa Beast Taming Guild, at pagkatapos ay ang Adventurers Guild. Sila rin ang nag-host sa kanya sa kanyang lugar na nagbibigay sa kanya ng pagkain, at kahit na sinasanay siya sa sining ng offensive magic at spatial magic. Tinulungan din siya ng mga ito na makilala ang mga ngalakal, upang makapagtatag siya ng sarili niyang negosyo. Ang pagkuha ng lahat ng mga pabor na ito mula sa pamilya ng duke habang wala silang gusto na kapalit ay nagpaparamdam sa kanya na parang inispoil siya ng lahat. At kung ito ay patuloy na nangyayari, maaaring mawala siya sa kanyang sarili. Tumingin si Jamil sa kanya at sinabing may pahiwatig na siya na balang araw ay masasabi niya yon. Gayunpaman, kapwa nalungkot si Elia at ang kanyang ina sa balitang ito, at sinubukan siyang pigilan na umalis, ngunit nanindigan si Raima, sinabi na kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari, at sinuportahan siya ni Jamil, sinabi na ito ay mabuti para sa kanyang personal na paglago. Ang duke gayunpaman, naglagay ng ilang mga kondisyon sa lugar. Una sa lahat, bibisitahin mo sila isang beses kada buwan, para malaman nila na maganda ang lagay niya. Bukod pa riyan, patuloy kang magpapadala sa kanila ng mga liham bawat isang linggo na nagpapaliwanag sa kanyang mga pakikipagsapalaran at anumang mga pangyayari, at sa tuwing pupunta siya sa bayang ito, mananatili siya sa kanya. Pumayag siya sa kanilang lahat, ngunit lumapit din si Elio sa kanya na may isang huling kahilingan. Kinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa loob ng 3 taon kapag siya ay makakakuha ng malaking bakasyon mula sa kanyang paaralan, at pagkatapos ay makita siya muli sa loob ng 6 taon, kapag siya ay gagraduate na. Sumang-ayon siya doon, at sinabihan ang tungkol sa lahat ng iba't ibang halimaw na maaaring makaharap niya, na hindi niya alam ay hindi pa siya nakipagsapalaran sa labas ng kagubatan. Sinasabi rin nila sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na ibon na may panahon ng pag-aanak sa lahat ng dako, at kilala na partikular na mahirap paamuin. Ang mga balahibo nito ay isang mahalagang pag-aari, at bukod sa kanilang pang-ekonomiyang halaga, ang mga ito ay maganda lamang tingnan sa sandaling puna nila ang kalangitan. Nangako si Raima na babalik siya pagdating ng breeding season para masaksihan niya ang fenomenon na magkasama silang lahat. Tinanong ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, at sumagot siya na sa ngayon, magbubukas siya ng sarili niyang laundry business na may malaking pagkakataong magtagumpay. Dahil sa tuwing sasabit ang mga adventurer sa mantsa ng goblin sa kanilang gamit, napipilitan silang iwanan ang gamit at bumili ng bago. Ngunit kung maaari niyang hugasan ang mga ito ng malinis, ito ay makatipid ng lahat ng maraming pera.
Pinayuhan siya ng ama ni Jamil na bisitahin muli ang negosyante para sa kanyang ideya, dahil baka matulungan siya nito. Bumisita siya sa mga ngalakal sa tabi ni Elia, at ipinakita sa kanya ang cleaner slime na lubos na ikinagulat ng mga ngalakal dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Tuwang-tuwa siya sa pag-asang kumita ng pera kasama si Raima, at inalok siyang sumali sa Merchant Guild dahil mayroon nitong sariling mga perks. Sumang-ayon si Raima, kaya't dinala niya silang dalawa ni Elia sa isang matandang babae, na labis ding nagulat nang makita ang isang buong bagong lahi ng slime, at binigyan siya ng aplikasyon upang punan. Pagkatapos ay kumuha siya ng libro, binigyan siya ng mapa, at ipinakita sa kanya ang lokasyon kung saan niya ilalagay ang kanyang tindahan. Siya ay nagdadalamati sa kanya sa kasalukuyang kalagayan ng tindahan ay napakasama, ngunit ang lokasyon ay napakaganda, at bibigyan niya siya ng magandang deal para dito. Pumunta siya sa lokasyon kasama ang mga ngalakal at si Elia, at tila nalulugod sa lokalidad. Dahil ito ay nasa isang napaka-central area, malapit sa Adventurers Guild, at iba pang industrial na lugar. Nagpa siya siyang bilhin ang lokasyon at sinimulan niyang linisin ang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng acid slime para sirain ang lahat ng damo, at scavenger slime para linisin ang buong lugar. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay ang pundasyon ng kanyang establishment sa tulong ni Hughes at ng iba pa. Nang natapos na ang konstruksyon, humingi siya ng tulong sa mga adventurer, at sinimulan niyang pinturahan ang buong gusali. Sa wakas, nang natapos na ang gusali sa tulong ni Elia, gumawa siya ng damuhan sa harap ng gusali upang mabigyan ito ng kaunting personalidad. Kalaunan ng gabing iyon, muli siyang pumunta sa simbahan, at dinala sa makalangit na mundo. Ngunit sa pagkakataong ito isa lamang sa mga Diyos ang available, habang sinabi niya na ang iba pang dalawa ay nagpiknak sa Earth. Sinabi niya sa kanya na wala silang gaanong oras upang mag-usap, at pinayuhan siya na malaman na siya ay nasa kanyang anyo pa rin, at kahit na siya ay may utak ng isang may sapat na gulang, nararamdaman pa rin niya ang mga emosyon tulad ng isang bata, at baka matabyo na nila siya kung hindi siya mag-iingat. Gayunpaman, bago siya makapagtanong sa kanya tungkol sa mga detalye, siya ay dinala pabalik sa kanyang mundo. Pinangalanan ni Raima ang laundry service ng Bamboo Forest, at nagdaos ng isang higanteng piging, na nag-iimbita sa lahat sa paligid na makita ang kanyang natapos na negosyo isang araw bago ang grand opening. Kinabukasan, nagtatrabaho siya ng husto kasama si Elia, at ang kanyang mga kasambahay upang magluto ng pagkain para sa lahat. At habang ginagawa ito, tinawag siya ng negosyante, na nagdala ng dalawang perspective na katulong para sa kanya. Ang tulong pala ay isang pares ng kambal. Mukhang nangangamba sila kay Raima dahil 11 lang ang edad niya, at nakapagtayo na siya ng negosyo. Dinadala niya sila sa paligid ng gusali, ipinapakita sa kanila kung paano gumagana ang mga bagay. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang ibigay sa mga customer ang mga sako, upang mailagay nila ang lahat ng kanilang mga damit sa mga ito, at pagkatapos ay ibigay sa kanila para sa paglalaba. Ang mga sako ay kailangang ihatid sa silid sa likod, na puno ng mga cleaner at mga scavenger slime na mabilis na nililinas ang lahat ng dumi at dumi sa damit, bago ipadala ang mga ito sa metal slime na nag-aalis ng lahat ng mga kulubot at ginagawang malutong ang mga damit na parang pinlansya na sila. Ipinaliwanag din niya na walang tubig ang sangkot sa negosyong ito sa paglalaba dahil kinakain lang ng mga slime ang dumi, kaya hindi na kailangang patuyuan ang mga damit. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanila na tulungan siya sa handaan dahil dumating na ang mga panauhin. Lahat ng kakilala niya ay dumarating para sa kapistahan, at ang kambal ay nagulat sa kung gaano ang tiwala ng mga taong ito kay Raima. Pagkatapos ng kapistahan, ipinakita sa kanila ni Raima ang tirahan nila, at tinanong sila kung gusto nilang magtrabaho kasama niya. At sinabi nila sa kanya na hindi sila sigurado noong una, ngunit ngayon ay iniisip nila na marami silang matututunan mula sa kanya, at gustong magtrabaho para sa kanya. Dumating ang araw ng grand opening, ngunit hindi masyadong optimistic si Raima dahil hindi pa niya na-i-advertise ng maayos ang kanyang lugar. Nagpa siya siyang pumunta sa Adventurers Guild para mag-post ng ilang advertisement para sa kanyang negosyo sa paglalaba, at laking gulat niya nang makitang nag-post na si Mia ng poster na nag-a-advertise sa kanyang lugar. Pagkatapos ay tumingin siya sa notice board at nagpa siyang kunin ang isang quest, dahil sa tingin niya ay magiging walang laman ang kanyang araw. Pumunta siya sa isang mineshaft at inalis ang ilang halimaw habang kinukulekta ang mga damong kailangan niya para sa quest. Bumalik siya sa guild para kunin ang reward at bumalik sa Bamboo Forest. Tumingon siya sa isang sulok, at laking gulat niya nang makitang ang kanyang establishment ay puno ng mga tao. Hindi siya makapasok dahil sa pagmamadali, at kinailangan niyang gamitin ang kanyang warp magic para makapasok. Mabilis siyang bumalik sa trabaho at sinimulang ilagay ang labada sa lugar. Nang matapos ang araw at wala na ang lahat, laking gulat niya kung gaano karaming tao ang dumating ngayon, at napagtanto niyang walang oras na magpahinga ang kambal sa buong araw. Nagpasya siya na kukuha siya ng mas maraming manggagawa sa lalong madaling panahon. At kinabukasan, binisita niya ang matandang babae mula sa Merchant's Guild, at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang mungkahi kung paano makakuha ng mas maraming manggagawa. Ang sumunod na araw sa Bamboo Forest ay mas mahusay kaysa sa una.
Mas dumami pa ang mga customer, at mukhang nasiyahan talaga sila sa paglilinis na ibinibigay niya. Napagtanto niya na kung patuloy na tumataas ang kanyang negosyo sa proporsyon na ito, kakailanganin mong kumuha ng mas maraming individual para magtrabaho para sa kanya. Kaya bumalik siya sa guild para makipagkita sa lahat ng potensyal na empleyado. Pumasok siya sa silid na puno ng mga taong may iba't ibang edad na gustong magkaroon ng trabaho. Ngunit nang makita nila si Raima, nagulat sila. Napagtanto ni Raima na hindi maraming tao ang gustong magtrabaho sa ilalim ng 11 taong gulang na bata, gaano man siya ka-successful. Bukod pa riyan, ipinaalam pa niya sa mga kandidato na kung pipiliin nilang magtrabaho para sa kanya, kailangan nilang magtrabaho kasama ang mga slime na tretuhin din bilang ibang mga empleyado. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanila na sino man sa kanila na nagdesisyon na ayaw na nilang magtrabaho ay maaaring umalis kung gusto nila. Sa sandaling sinabi niya yon, halos lahat ng tao ay lumabas ng silid, bukod sa isang batang babae at isang mas matandang lalaki. Tinanong niya kung mayroon silang anumang mga problema sa pakikipagtulungan sa kanya, at sinabi nila na wala. Nagpakilala sila bilang Fee at Lee, isang mag-ama mula sa isang kalapit na bansa, na pumunta dito upang maghanap ng trabaho. Ipinaalam din nila sa kanya na ang isa sa mga binti na ito ay nabali, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na hindi ito dapat maging problema. Gayunpaman, napansin niya na pareho silang may dalang mga nakatagong armas, at hinarap sila tungkol dito. Nagulat sila na napansin niya ito, at agad na nagtatanggol. Ngunit hindi nagtagal ay huminahon sila at sinabi sa kanya na sila ay mga dating assassin na inupahan ng kalapit na bansa. Ngunit napatay ang kanilang amo sa digmaan, at kinailangan nilang takasan ang bansang iyon. At ngayon ay tuluyan na nilang iniwan ang buhay ng pagiging assassin. Humihingi sila ng paumanhin sa kanya sa pagtatago ng katotohanan, at sinabi sa kanila na aalis sila. Ngunit sinabi ni Raima sa kanila na wala siyang problema sa kanilang nakaraan, at handang kunin sila kung gusto nilang magtrabaho. Parehong nabigla ang mag-ama, at sinabi nila sa kanila na siyempre payag silang magtrabaho. Tinanong sila ni Raima tungkol sa kanilang sweldo, ngunit sumagot sila na ang gusto lang nila ay kahit anong pwede na matirahan, iyon lang. Sumagot si Raima na magkakaroon sila ng sariling dormitoryo at malaking sweldo. Bukod sa tulong, kinukuha din niya ang mga ito bilang mga gwardiya para sa establishment, dahil sa kanilang background sa militar. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa kanya sa pagkakataon. Dinala niya ang mga ito sa Bamboo Forest na gaya ng dati, punong-puno ng mga customer. Ipinakilala niya ang mga ito sa Kambal, sina Carla at Callum, at nagsimula na silang magtrabaho. Pagkatapos ng maghapong trabaho, dinala niya si Fee at Lee sa likod na silid at humiga, bago inilabas ang kanyang hilang slimes. Si Fee at si Lee ay hindi pa nakakita ng ganoong slime, kaya nagtanong sila tungkol dito. Nagpasya si Raima na bigyan sila ng isang demonstrasyon, at hinahayaan ang isa sa mga hilang slime na pagalingin ang binti ni Fee sa loob ng ilang segundo. Siya ay bumangon at nabigla nang malaman na ang kanyang binti ay ganap na gumaling, at ang parehong sina Fee at Lee ay nagsimulang maluha, na nagpasalamat sa kanya na sinabi na ang isang manggagamot ay humihingi ng kayamanan upang pagalingin ang kanyang binti. Kinabukasan, muli, ang Bamboo Forest ay dinagsa ng mga customer, at napagtanto niyang kailangan nila ng mas maraming manggagawa, kaya bumalik sa guild at humiling ng mas maraming manggagawa at isang tagapagluto. Kinabukasan, pumasok siya upang makipagkita sa mga bagong manggagawa, at lumabas na 3 babae mula sa parehong nayon na nagngangalang Fina, Maria, at Jane. Natanggap rin ang isang babae na nagngangalang Selma na tagapagluto, na dating nagtatrabaho sa isang inn. Tuwang-tuwa silang lahat na makatrabaho siya. At sa kahangahangang luto ni Selma, lahat ay masaya at kontentong nagtatrabaho para kay Raima. Kinabukasan, binisita niya ang negosyante, na nagsabi sa kanya na gusto niya ng mas maraming waterproof na tela dahil paparating na ang panahon para sa pangangaso ng palaka at gusto ng mga tao ang mga damit na hindi tinatabla ng tubig. Tinanggap niya at nagsimulang pumunta sa baras ng abandonadong minahan para gawin ang tela, at sinamahan pa siya ni Elia, na gustong magsanay ng kanyang biyolin, habang ipinapaliwanag niya na ang mga espesyal na ibon na nakikita sa panahon ng pag-aanak ay maaari lamang mapaamo ng mga tulong ng musika. Gumagawa din siya ng manika para kay Elia at sa kanyang buong pamilya. Ang Bamboo Forest ay tumatakbo ng walang sagabal, salamat sa pagsasama ng mga dagdag na empleyado, na nagbibigay kay Raima ng oras upang gawin ang quest at bisitahin ang baras ng minahan upang gawin ang tela. Ginagamit din niya ang scavenger slime para sanayin ang sarili sa labanan. Pagbalik niya sa Bamboo Forest, tumawag si Callum at ipinaalam sa kanya na naging triple na ang kanilang kinita, na ikinagulat ng lahat. Biglang naalala ni Raima na hindi pa nga niya sila nabibigyan ng kahit anong rest days o paid holidays. Siya ay mabilis na nag-aayos ng isang grupo ng mga paid holidays para sa mga kawani, na maaaring gawin nila sa isang cycle. Nakagulat ito sa mga kawani dahil sa mundong ito ay walang konsepto ng mga paid holidays. Ang lahat ay labis na natutuwa tungkol sa pag-unlad na ito, at nagsasabing hindi pa sila nakatrabaho ng isang taong napakabuti.
Kinabukasan, muli siyang bumisita sa guild, at sa pagkakataong ito ay ipinaalam sa kanya ng receptionist na kamakailan, mayroong isang grupo na nakakita ng isang bihirang lahi ng slime at gustong ibenta ito. Pumunta sila sa Beast Tamer Guild, tumanggi silang bilhin ito. Mabilis na nakuha ni Raima ang mga detalye ng kanilang kinaroroonan at binisita sila. Nalungkot silang lahat sa katotohanang hindi nila naibenta ang slime, ngunit binili ito ni Raima mula sa kanila sa napakagandang presyo, na nagpasaya sa magkabilang panig. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa minahan, at pinaamo ang bihirang slime, na lumalabas na isang blood slime na sumisiksik ng dugo mula sa mga organismo. Pinuntahan niyang muli si Elio, na nagsabi sa kanya na samahan siya sa susunod na araw, dahil matututo siya ng mahika mula sa kanyang pamilya. Sumama si Raima sa pamilya ng duke at may napakakagiliw-giliw na aral sa pagpapaamo ng iba't ibang hayop. Nalaman din niya na ang asawa ni Jamil ay isang mahusay na tamer, at napaamo ang higit sa 100 napakadelikadong lobo na uri ng hayop, at ang ama ni Jamil ay mas kahanga-hanga, dahil mayroon siyang humigit kumulang 20 tamed dragon sa ilalim ng kanyang utos. Sa wakas sa araw ng pagsiklab ay dumating, at tulad ng ipinangako, sinamahan ni Raima ang pamilya ng duke sa lawa, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga limber na ibon na lumilipad sa paligid, at nangangaso para sa mga palaka sa loob ng lawa. Ang isang grupo ng iba pang mga adventurer ay sinusubukan ding hulihin ang mga palaka dahil maaari kang gumawa ng gamot mula sa kanila. Ang isa sa mga adventurer ay lumapit sa gilid ng lawa at inilabas ang kanyang plauta, sinusubukang paamuin ang isa sa mga ibon. Sinubukan niyang tumugtog ng isang kanta para sa kanila, ngunit tila hindi nagustuhan ng mga ibon ang awit na ikinagalit niya, at inilabas niya ang kanyang espada, sinusubukang supulan ang isa sa mga ibon sa pamamagitan ng puwersa, ngunit ang mga ibon ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang mahika ng hangin. Nagsimula siyang tumakbo ng diretso patungo sa pamilya ng duke at naglalakbay sa tubig. Sa kabutihang palad, parehong ginagamit ni Nakamil at Raima ang kanilang dirt wall magic para iligtas ang kanyang buhay. Biglang may isang napakalakas na tunog na nagmumula sa mga ibon na tila nakakaapekto sa bawat tao. Ngunit salamat, si Raima ay mukhang ganap na maayos dahil mayroon siyang mahusay na mga istatistika. Hinanap niya ang ibon, inalis ang tunog na iyon at ginamit ang kanyang magic sa katahimikan dito na dahilan upang tumakas ang kawon. Mabilis na tinulungan ng iba ang iba pang mga adventurer sa pagpapagaling sa kanilang mga sugat, at ipinaliwanag ng tatay ni Jamil kay Raima na ang ibong gumawa ng malakas na ingay na iyon ay isang espesyal na limber bird, na napakabihirang. Si Raima at ang iba ay naghihintay malapit sa pond para sa pagbalik ng mga ibon, ngunit malapit na ang oras ng paglubog ng araw. Nang magpasya silang umalis sa pag-aakalang hindi darating ang mga ibon, muling lumitaw ang kawan, at umupo sa loob ng tubig. Tumahimik ang lahat habang inilabas ni Elia ang kanyang violin at nagsimulang tumugtog ng magandang melody. At pagkaraan ng ilang sandali, sa pagtataka ng lahat, ang mga ibon ay nagsimulang sumabay sa kanya sa kanyang musika, at nagsimulang kumanta sa tabi. Nagpatuloy siya sa pagtugtog at tinapos ang kanta. Sa oras na tinapos niya ang kanyang kanta, 9 na iba't ibang limber bird ang nakapalibot sa kanya, at nagawa niyang gumawa ng matagumpay na kontrata sa kanila. Nagpasya si Raima na susubukan din niya ito, at inilabas niya ang kanyang gitara, na hindi pa nakikita sa mundong ito at nagsimulang tumugtog ng parehong magandang melody. At ang nakakagulat, ang marinig ang kanyang melody, isang espesyal na nightmare limber bird na gumawa ng ingay na iyon ay lumapit at umupo. Sa oras na matapos ang isang kanta, pinalibutan pa niya ang kanyang sarili ng isang grupo ng mga ibon, kabilang ang nightmare bird, kung saan maaari niyang makipag-ayos sa isang deal. Biglang sinabi ni Ilya na ang isa sa kanyang mga ibon ay nasa advanced na kategorya, at tila kilala bilang isang phantom limber bird. Ito ang katapat ng nightmare na ibon ni Raima, dahil ang isa sa kanila ay gumagamit ng dark magic, samantalang ang isa naman ay gumagamit ng light magic. Umuwi sila sa kanilang bahay at nagkaroon ng malaking party. Pagkatapos nito, parehong pumunta sina Raima at Elia sa isang silid upang mag-usap. Pupunta si Elia sa kanyang paaralan sa susunod na araw, at 3 taon pa ulit bago sila muling magkita. Sinabi niya sa kanya na gumawa ng isang pangako na magpapadala siya ng mga sulat sa kanya bawat linggo, at makikita siya sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya sa kanya ang isang magandang pendant na may isang mahiwagang ruby sa loob nito, na niregalo sa kanya ng kanyang ina sa kanyang 10th kaarawan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makuha niya ito bilang isang lucky charm. Bilang kapalit, binigay sa kanya ng hindi handa na si Raima ang 2 sa kanyang mga slime dahil ito ang kanyang mahalagang pag-aari. Ito ay talagang nagpasaya kay Elia, at malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, pareho silang aalis sa kani-kanilang landas na may pangakong lalakas at magkikitang muli sa loob ng 1 taon. Isang araw, bumalik siya mula sa minahan, at gaya ng dati, punong-puno ng customer ang buong shop niya, at mukhang maayos naman ang operasyon ng mga staff. Siya ay sumasang-ayon sa bawat isa sa kanila bilang tanda ng kagandahang loob, at nang natapos na ang peak hours, si Carla, isa sa mga assistant manager, ay humingi ng personal na pagpupulong sa kanya, na siya ay sumang-ayon.
Pareho silang pumasok sa isang silid at nagsimula si Carla sa pagsasabi na sa palagay niya ay dapat ay huling pumasok si Raimo sa shop araw-araw. Nabigla siya sa pahayag na ito, at tumugon na ang tindahan ay pinakamasikip sa umaga. At sinabi sa kanya ni Carla na sa tuwing darating siya sa umaga at masikip ang tindahan, halos gawin niya ang lahat ng mag-isa, at ang iba pang mga empleyado na natanggap sa trabaho ay walang matutunan o makakuha ng maraming karanasan. Nauunawaan niya ang kanyang pananaw at sumasang-ayon na darating siya ng huli araw-araw. Pagkatapos ng paksang iyon, nagsimula siyang magsimula ng isa pang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kanilang tindahan, ngunit bigla silang naantala ng isang grupo ng mga tao na nag-uusap at nagtatawanan mula sa harapan ng tindahan. Parehong nagmamadali sina Carla at Raima sa front desk at nalaman na nakahuli si Lee ng dalawang nanggugulo na lalaki. Dumating siya sa mga minahandala ang kanyang sticky slime, at pumasok ng malalim sa baras ng minahan upang mag-eksperimento sa kanila. Kumuha siya ng isang kahon na gawa sa kahoy at hiniling sa sticky slimes na ilabas ang kanilang solusyon sa loob ng kahon, at pagkatapos ay kinukuha niya ang lahat ng kahalumigmigan mula dito na lumilikha ng isang tumigas na bagay. Gumagamit siya ng parehong pamamaraan ng maraming beses bago ito pinagkadalubhasaan, at sa wakas ay lumikha ng isang glass panel. Binuhat niya ito at ginamit ang kanyang malakas na suntok para subukan ang tibay nito. Kahit na ang kanyang mahika ay pinalakas, ang mga suntok ay walang magawa sa glass panel. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga sticky slime na gumawa ng maraming glass panel hanggat maaari. At pagkatapos ng isang araw ng pagsusumikap, nakagawa siya ng isang bangkos ng mga panel at iniimpake ang mga ito upang maibalik ang mga ito sa kanyang tindahan. Gayunpaman, habang nag-iimpake, lumitaw ang isang sticky slime na kakaiba sa iba. Sinuri niya ang mga estatistika at nalaman na ito ay medicinal slime. Tuwang-tuwa siya sa pagtuklas na ito, at iniisip kung ano ang maaaring sanhi ng paglikha ng slime na ito. At biglang naalala na kahapon ay hindi sinasadyang natapon niya ang ilang antidote sa sahig, at pagbalik niya, wala na ang lahat. Pinaghihinalaan niya na baka ang sticky slime ang uminom nito at naging isang medicinal slime. Siya ay bumalik sa kanyang bahay at naglalabas ng ilang higit pang panlunas sa harap ng mga sticky slimes, at gaya ng pinaghihinalaang, ininom nila ang lahat ng ito at naging mga panggamot na slime. Sa tulong nila, lumikha siya ng isang grupo ng iba't ibang mga concoction, at nagulat siya ng mapagtanto na hindi lamang sila makakagawa ng mga antidotes at iba pang gamot, ngunit maaari rin silang gumawa ng isang grupo ng mga lason. Kinabukasan, nagpasya siyang bumisita sa simbahan at makipag-usap muna sa mga Diyos, dahil matagal na niyang hindi nakakausap ang mga ito. Pumasok siya sa loob ng simbahan at nagsimulang magdasal, sigurado na pagkatapos ng pagkaantala, ipinatawag siya sa isang ethereal na lugar kung saan may nakita siyang kakaibang lalaki na nakatingin sa kanya. Mabilis niyang naunawaan na kung ang lalaking ito ay naruroon, tiyak na isa siyang Diyos. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos ng craft at craftsmanship. Ayon sa kanya, matagal na niyang inoobserbahan si Raima at naniniwala siyang may espesyal siyang talento sa crafts. Pinasalamatan siya ni Raima at tinanong kung nasaan ang ibang mga Diyos, ngunit sumagot siya na lahat sila ay nasa iba't ibang mundo. Gusto niyang makipag-usap pa sa Diyos, ngunit ipinaalam niya kay Raima na tapos na ang kanilang oras, at bumalik siya sa sarili niyang mundo. Nagpasalamat siya sa madre at bumalik sa kanyang tindahan. Binabati niya ang lahat at tinanong si Carla kung naging maayos ang lahat, at muling pinatunayan niya na nangyari ito, at natutunan ng mga bagong empleyado ang maraming mahahalagang kasanayan. Hindi niya agad sinabi sa kanila na iniisip niya ang tungkol sa seguridad at ipinakita sa kanila ang mga glass panel na ginawa niya. Naging interesado si Lee at tinanong siya kung maaari niyang suriin ang tibay nito, at tumango siya bilang pagsang-ayon. Kinuha niya ang panel para sa kanya at ibinigay ito sa kanyang ama, na mahigpit na humawak nito para sa kanya. Pumwesto siya at nagsimulang mag-unload ng suntok dito, ngunit nakakagulat, wala itong epekto sa glass panel. Siya ay nagdagdag ng magic at muling sumuntok, ngunit sila ay wala pa ring epekto sa glass panel. Sinabi niya sa kanila na ilalagay niya ang mga panel na ito sa buong shop upang protektahan ang mga ito mula sa mga nanghihimasok. Ibinahagi ni Carla ang isang napakahalagang punto, na sinasabi sa kanya na ang mga panel na ito ay pipigilan din ang mga tauhan na makatakas sakaling magkaroon ng emergency. At sumasang-ayon siya, nagpa siya na ilagay lamang ang mga panel na ito sa ilang mga bintana, at nag-iiwan ng ilang mga bintana na may normal na salamin. Si Carla ay muling humingi ng isang salita ng pribado kay Raima, at hiniling sa kanya na pag-isipan ng tungkol sa pagpapalawak ng kanyang negosyo at pagsasangan nito sa ibang mga bayan. Ngunit tila hindi siya komportable sa paksa, at sinabi sa kanya na pag-iisipan niya ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa merchant at sinabi sa kanya na gusto niyang bumili ng isang grupo ng mga glass vial ng maramihan. Dahil gusto niyang gamitin ang mga ito para magtago ng gamot sa mga ito, na maaaring ibenta niya mamaya. Ini-redirect siya ng merchant sa guild kung saan muli niyang nakita ang matandang babae, na nagsabi sa kanya na makukuha niya ang mga vial na gusto niya at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kanyang negosyo. Sumagot si Raimo na maganda ang takbo ng kanyang negosyo.
Nagtatapos din siya sa pagmumungkahi sa kanya na dapat siyang mag-branch out sa ibang mga bayan sa lalong madaling panahon. At kung gusto niyang humiram ng pera, handa siyang mamuhunan. Siya muli ay nagiging hindi komportable at ang paksang ito ay isinantabi, at humihingi ng ilang oras upang isipin ang tungkol dito. Kinabukasan, nag-organisa si Raimo ng isang espesyal na pagsasanay sa pag-iwas sa krimen, kung saan siya ay kumikilos bilang isang nanghihimasok at nagtuturo sa mga batang babae kung paano haharapin ang mga ganitong sitwasyon. Sa parehong araw, isang ginoo mula sa Beast-Taming Guild na nagngangalang Hitler ang dumating sa kanyang establisimiento, at namangha nang makita ang mga nagagawa at kakayahan ng kanyang mga kaibigang slime. Siya ay nagtanong tungkol sa mga ito ng mahaba, at sinabi kay Raimo na mayroon siyang buong suporta ng guild, dahil iniisip niya na ang mga slime ay kasing halaga ng ibang mga hayop. Kinabukasan, habang nasa likod si Raimo, narinig niya ang kaguluhan sa harap ng tindahan at kung kailan siya dapat mag-inspection. Nakikita niya na ang isang mukhang magaspang na lalaki ay gumagawa ng isang malaking eksena sa pamamagitan ng pagbibintang sa tindahan ng kakilakilabot na serbisyo at pagsira sa kanyang mga damit sa pamamagitan ng pagpunit sa mga ito. Siya ay nagsimulang maging napakamaingay at pananakot sa receptionist, kaya't si Raimo ay nakialam. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa kanyang mga problema ng magalang, ngunit ang lalaki ay walang pakundangan na sinabihan siya na umalis dahil ayaw niyang makipag-usap sa isang bata. Ipinaalam sa kanya ni Raimo na siya ang manager ng establishmentong ito, at kung mayroon man siyang problema, kailangan lang niyang makipag-usap sa kanya. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang lalaki, sinabi sa kanya na ang kanyang mga damit ay nasira lahat dahil sa kanyang serbisyo sa paglalaba, at itinapon ang punit na tela sa kanyang mukha. Pinagmasdang mabuti ni Raimo ang tela at napagtanto niyang hiniwa ito ng kutsilyo at pagkatapos ay pinunit ng mga kamay. Sinabi sa kanya ni Raimo na hindi ito ang kasalanan ng kanyang serbisyo sa paglalaba, at ang ebidensya ay malinaw na sinadya. Upang patunayan ang kanyang punto, inilalabas niya ang kanyang mga cleaner slime at ipinapakita sa mga customer kung paano nililinas ng mga slime ang mga damit. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang mga slime ay walang anumang uri ng ngipin o matutulis na bagay sa kanilang mga bibig na maaaring makapinsala sa tela, kaya ang pinsala ay tiyak na sinadya. Nagalit ang lalaki dito at sinubukang suntukin si Raimo, ngunit si Raimo ay isang dalubhasang manlalaban at madaling umiwas sa suntok bago siya pabagsakin. Itinali nila siya at tinawag ang mga awtoridad na nag-alis sa lalaki. Ipinahayag ni Carla ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga paninirang puri dahil ito ang pangalawang pagkakataon na may nagtangkang sirain ang kanyang reputasyon. Ang pinakamisteryoso ay wala man lang silang kakumpetensya, kaya bakit may gustong sirain ang kanilang reputasyon? Ang lahat ng mga insidenteng ito ay nagpa-paranoid sa kanya, kaya nagpasya siyang pumunta sa mineshafts upang subukan at lumikha ng sandata para sa kanyang sarili. Sinusubukan niyang gamitin ang metal slime at sumubok ng iba't ibang diskarte, ngunit tila hindi siya makaisip ng paraan upang makagawa ng espada. Sa huli, nagpasya siyang gumamit na lang ng magic spear na nakuha niya matapos talunin ang isang troll sa kagubatan. Bumalik siya sa gabi at natulog pagkatapos kumain ng hapunan. Kinabukasan, pagdating niya sa Bamboo Forest, sinalubong siya ni Carla, na ipinaalam sa kanya na siya ay gumagawa ng ilang mga pagsisiyasat sa kanyang sarili, at nalaman niyang inaatake ang kanilang establishmento, dahil sila ay nakipag-ugnay sa kanilang sarili kasama si Mr. Taylor. Ayon sa kanya, maraming tao sa Tamer Guild ang hindi masaya dahil tinatrotto ni Taylor ang slimes tulad ng ibang hayop. At ngayon, sinusubukan nilang sirain ang kanyang pangalan at sino mang nauugnay sa kanya. Sa gabi, tatlong mananaliksik ang pumupunta sa establisimiento upang makilala si Raimo. Lahat sila ay gumugugol ng maraming oras sa mga slime at labis na nagulat sa dami ng iba't ibang uri ng slimes na mayroon siya. Hinihiling nila sa kanya na sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga slime, dahil sinusubukan nilang i-evolve ang kanilang mga slime, ngunit wala silang ginagawa. Tinanong sila ni Raimo tungkol sa pagkain na ibinibigay nila sa mga slime, at sumagot sila na nagbibigay sila ng anumang pagkain na available sa kanila, ibinibigay nila ito sa mga slime. Sinabi sa kanila ni Raimo na nagkakamali sila at pagkatapos ay ipinakita na ang bawat slime ay nagbabago ayon sa mga bagay na kinakain ito, at kung bibigyan lang nila siya ng random na mga scrap ng pagkain, hindi na sila mag-evolve. Nakasurpresa ito sa bawat isa sa kanila, at ang kanilang mga mata ay nagsimulang magningning dahil sa panonibig. Nakikiusap sila kay Raimo na kunin sila bilang kanyang mga empleyado at turuan siya ng higit pa tungkol sa mga slime, at pumayag siya. Pagkatapos ng araw, nagsimula siyang maglakad pabalik sa kanyang tahanan, ngunit habang nasa daan, naramdaman niyang sinusundan siya ng hindi bababa sa tatlong tao. Mabilis siyang nagsimulang tumakbo sa mga tulisan sa isang eskinita. Ngunit sa kanyang pagtataka, siya ay inatake ng isa sa mga salarin. Sa kabutihang palad, madali niyang naiwasan ang pag-atake at nag-teleport sa tuktok ng isang gusali. Ipinatawag niya ang kanyang mga Limberbird at mabilis na inutusan ang mga ito na magsagawa ng reconnaissance, upang maunawaan niya kung nasaan ang kanyang mga kaaway. Nahanap ni Raimo ang tatlong salarin at ibinato sa kanila ang mga karayom na may lason ng isang pampamanhid.
Lahat sila ay mahimbing na natutulog bukod sa kanilang pinuno, na sumubok ng isang huling pagtatangka sa pamamagitan ng pag-atake kay Raima gamit ang kanyang lawin. Ngunit ang limber birds ni Raima ay humaharap rin sa lawin. Itinali niya ang mga ito at ibinigay sa mga pulis para harapin. Kinabukasan, pumunta siya upang makipagkita sa mga guildmaster, at pinayuhan siya ng mga ito na maglaylo saglit, dahil may gustong manakit sa kanya at paulit-ulit siyang sinusundan ng mga tulisan. Gayunpaman, si Raima ay may iba pang mga plano at nagpa siya na harapin ang lahat sa kanyang sariling paraan. Mula sa susunod na araw, sinimula niya ang pangangaso sa mga tulisan sa gabi, binubugbog ang mga ito, at ibigay sa pulisya. Ang ilang mga goons ay labis na nasaktan kaya't kailangan niyang pagalingin ang mga ito bago sila ipakulong. Pagkatapos, ang balita na si Raima ay isang mabisyo na tao, na tumatalo ng kalokohan kung susubukan mo ang anumang bagay sa kanya, ay kumalat na parang napakalaking apoy, at nagsimulang mag-alinlangan ang mga nagbabalak. Upang protektahan ang establishment ko, kumuha din siya ng isang bodyguard na nagngangalang Mr. Dulce, at nagsanay kasama ang tatlong iba pang mga batang babae sa reception upang turuan sila kung paano sila dapat humarap sa isang umaatake sa establishment. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Carla, na nagpakita sa kanya ng balanse ng kanilang lumalaking benta, na sa wakas ay nakumbinsi siya na magbukas ng isa pang branch. Pumunta siya upang makita ang matandang merchant lady na nagbibigay sa kanya ng magagandang rekomendasyon ng mga lugar na maaari niyang puntahan, at pinili niya ang isa sa mga bagong bayan bilang lokasyon para sa kanyang pangalawang branch. Kinabukasan, huling tumingin siya sa kanyang establishmento at nagpapasalamat sa bawat isa sa kanyang mga empleyado sa pagiging bahagi nito, bago umalis para sa isang bagong pakikipagsapalaran sa isang bagong lungsod. Naglalakbay siya ng ilang araw na buti na lang at wala ng anumang insidente, at sa wakas ay nakarating sa bayan ng Lineth. Ang bayang ito ay tila mas maliit kaysa sa pinanggalingan niya, ngunit mas mataong kalakalan. Ang pinakamalaking kumpanya sa Lineth ay itinatag sa gitna ng bayan, nagbibenta ng maraming produkto at serbisyo sa isang lugar lamang. Pumunta siya malapit sa tindahan upang subukan at tanungin ang mga ngalakal na nagngangalang Piro, na sinabi sa kanya ng matandang merchant lady na hanapin siya dahil siya ang may-ari ng malaking kumpanyang ito. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang isang beast na batang babae na may dilaw na buhok na nagtanong sa kanya kung maaari ba itong makatulong. Sinabi niya sa kanya na naghahanap siya ng isang lalaki na nagngangalang Piro, na ikinagulat ng babae, at sinagot niya na si Piro ang kanyang ama. Sa mismong sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit sa kanila mula sa likuran, at ipinakilala siya ng batang babae bilang si Piro, ang may-ari ng korporasyon na ito, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Miyabi, ang kanyang anak. Nagpakilala si Raima at mabilis na napagtanto ni Piro kung sino si Raima. Sinabi niya kay Miyabi ang tungkol sa mga nagawa ni Raima at kung paano niya bubuksan ang pangalawang branch ng kanyang negosyo dito, na lubos na ikinagulat ni Miyabi, dahil alam niyang mukhang mas bata pa sa kanya si Raima. Pagkatapos ay dinala ni Piro si Raima sa paglalakad at ipinaliwanag sa kanya kung paano gumagana ang bayan. Sinabi rin niya sa kanya na naayos na niya ang lahat ng nakakaabala na papeles, at ang kailangan lang gawin ni Raima ay pumirma sa ilang mga dokumento. Dinala niya si Raima sa isang kuta, at sinabi sa kanya na ang kuta na ito ay ang punong tanggapan ng lahat ng mga guild na naroroon dito. Nagpagulat ito kay Raima dahil hindi pa niya nakita ang lahat ng guild na nagtatrabaho sa ilalim ng parehong gusali, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Piro na sa Lineth, bawat guild ay gumagana para sa kolektibong benepisyo ng lungsod. At lahat sila ay konektado sa pamamagitan ng kalakalan. Nakukuha ng Adventurers Guild ang mga hilaw na materyales, ginagawa ng Craftsman's Guild ang mga ito sa goods, ang Merchant's Guild ay naghahanap ng mga mamimili, at ang Transport Guild ang nagdadala ng lahat ng items sa likod ng dragon. Humanga si Raima na makita ang gayong pagkakasundo sa pagitan ng mga guild at hindi makapaghintay na matuklasan ang higit patungkol sa lungsod na ito. Muli siyang dinala ni Piro sa gitna ng bayan at ipinakita sa kanya ang isang gusali na binili niya para kay Raima para sa kanyang establishment. Ang gusali ay mukhang mahusay para sa mga serbisyo sa paglalaba at si Raima ay tila nagustuhan ito ng husto pagkatapos ng paglilibot. Ipinaliwanag din ni Piro na nasa kabilang kalsada ang tindahan mula sa kanyang korporasyon, kaya maraming customer din ang makukuha ni Raima sa ganoong paraan. At kung may kailangan man siya, ang kailangan lang niyang gawin ay magtanong. Pinasalamatan siya ni Raima at nangakong babayaran niya ang kabaitan, at pumunta siya sa bahay ni Piro ng araw na iyon upang kumain ng hapunan kasama niya. Sa panahon ng hapunan, ibinunyag ni Raima na gusto rin niyang sumali sa Adventurers Guild sa bayang ito, at ito ay ikinagulat ni Miyabi at Piro. Ipinaliwanag ni Raima na siya ay isang part-time na adventurer din at umakyat sa E-rank sa nakalipas na ilang buwan. Mukhang nag-aalala si Miyabi at ipinaliwanag niya kay Raima na kamakailan lamang, isang napakalakas na halimaw ang gumagala sa labas ng lungsod, na nagpapahirap sa mga adventurer na may mababang ranggo na lumabas at kumpletuhin ang mga pakikipagsapalaran. Sinabi ni Raima na susubukan pa rin niya ang kanyang swerte sa Adventurers Guild, at sana ay swertihin siya sabi ni Piro.
Kinabukasan, pumunta siya sa Adventurer's Guild, at pagkatapos magparehistro bilang adventurer, nakahanap siya ng E-Rank quest tungkol sa pagkolekta ng ilang halamang gamot mula sa kalapit na kagubatan. Pumunta siya sa kagubatan, at sa tulong ng kanyang mga slimes, nakakakolekta siya ng higit sa sapat na mga halamang gamot. Tatalikod na sana siya para bumalik sa lungsod nang makarinig siya ng kaguluhan sa likuran niya. Tumingon siya at nakita ang dalawang adventurer na tumatakbo palayo sa higanting halimaw na pinangalan ng Smash Boar. Nadaanan ng dalawang adventurer si Raima, sumisigaw sa kanya na tumakas din, ngunit tumayo si Raima, handang ibagsak ang baboy ramo. Inilabas niya ang kanyang pana at mga palaso at sinubukang ibaril ang mga ito sa baboy ramo. Ngunit ang balat ng hayop ay masyadong makapal, at ang kanyang mga palaso ay hindi makapasok dito. Napagtanto ni Raima na kailangan niyang talunin ang baboy ramo gamit ang kanyang mga kamay at naghanda para gawin ito. Sinusugod siya ng baboy ramo, ngunit mabilis na naiwasan ni Raima ang kanyang pagsugod at sinipa siya pabalik. Ang baboy ramo gayunpaman, ay hindi naapektuhan ito, at sumusugod muli kay Raima. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit si Raima ng isang magic reinforced na suntok, na inihatid diretso sa mukha, na agad na pumatay sa baboy ramo, na nagligtas sa dalawa pang adventurer. Laking gulat ng mga adventurer nang makita ang isang bata na ito na nagbabagsak ng baboy ramo. Nagpasalamat sila sa kanya at sinabi sa kanya na ang isa sa kanilang mga kaibigan ay nasugatan. Nang marinig ito, sinabihan sila ni Raima na dalhin ang kanilang kaibigan sa kanya, at nagdala sila ng isang nasugatan na batang babae. Mabilis na tiningnan ni Raima ang kanyang mga sugat at napagtanto na isang bangkos ng kanyang mga buto ang nabali. Ginagamit niya ang kanyang healing magic kasama ng kanyang healing slime para pagalingin ang babae, at bumalik ito sa kamalayan. Inilabas din ni Raima ang kanyang blood slime na pumapasok sa loob ng baboy ramo at mabilis na inaalis ang lahat ng dugo upang mailigtas ang karne at ang katangi-tanging lasa at pagkakayari nito. Pagkatapos ay humiling siya sa tatlong adventurer na samahan siya sa Adventurer's Guild, dahil hindi pinapayagan para sa isang lower rank adventurer na pumatay ng mas mataas na rango na monster. Ngunit sa pagkakataong ito, ito ay dahil sa pangangailangan, at kakailanganin nila silang magpatutuo mula sa kanyang panig. Mabilis na sumang-ayon ang mga adventurer, at lahat sila ay pumunta sa guild ng mga adventurer. Laking gulat ni Piro nang makita ang baboy ramo at pumasok din si Miyabi, nagalit kay Raima sa paggawa ng ganoong mapanganib na bagay. Sa sandaling iyon, dumating ang isang opisyal mula sa Adventurer's Guild at tinanong si Raima tungkol sa dahilan kung bakit niya hinarap ang baboy ramo, na walang label na gawin ito. Sa kabutihang palad, ang tatlong adventurer ay tumstigo mula sa kanyang panig, at ang bagay ay inalis bilang isang kaso ng pagtatanggol sa sarili. Nagpasalamat siya sa mga adventurer at pumunta sila sa sarili nilang gawain bago sabihin ni Piro kay Raima na hihilingin niya sa kanyang mga chef na katayin ang baboy ramo, para hindi masira ang karne. Nang kinatay ng chef ang baboy ramo, nagulat sila nang makitang ang dugo ay naubos na, at ipinaliwanag ni Raima na ang kanyang blood slime ay maaaring kunin ang bawat patak ng dugo mula sa anumang bagay, na nakakuha ng atensyon ni Piro, at sinimulan niyang sabihin kay Raima na ibenta sa kanya ang slime dahil gusto rin niyang gawin sa kanyang karne ang ganoon, at tataas ng dalawang beses ang presyo ng produkto. Gayunpaman, tumanggi si Raima, sinabi sa kanya na mayroon lamang siyang isa, at kung makakuha siya ng higit pa, ibibigay niya ang isa kay Piro. Nang gabing iyon, nagluluto siya ng baboy ramo sa lugar ni Piro at gumagawa ng luto na dati niyang ginagawa sa Earth. Ito ay naging isang napakalaking tagumpay, at sa sumunod na araw, nagbukas si Piro ng isang restaurant para ibenta ang mismong luto na iyon. Naghahanda na si Raima na sa wakas ay buksan ang kanyang establishmento para sa negosyo, at tulad ng inaasahan, dumating si Carla Salinef, at dinala niya ang tatlong mananaliksik at isang grupo ng mga bagong empleyado para sa kanya. Pinasalamatan siya ni Raima, at sa wakas sa susunod na araw, ang kanilang establishmento ay nagbukas para sa negosyo, at ang balita ay naging napakabilis. Maraming mga tao ang nagsisimulang pumunta sa kanyang laundry shop, ngunit sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay alam na niya kung paano magpatakbo ng isang negosyo at lahat ay nagiging maayos. Nang matapos ang araw, naniniwala siya na tapos na ang kanyang trabaho dito, at iniwan niya ang koman kay Carla, na sinasabi sa kanya na babalik siya sa kanyang bayan. Sinabihan siya ni Carla na huwag mag-alala, at kinabukasan, umalis siya sa bayan. Bumalik siya at agad na pumunta upang salubungin ang merchant mula sa guild, na nagpapaliwanag sa kanya tungkol sa pagbubukas ng market para sa mga magic item, na lubos na kinaiinteresan ni Raima. Kinabukasan, bumalik siya sa Bamboo Forest at ipinaalam sa kanya ni Callum na ang isa sa kanyang cleaner slime ay nauwi sa pagkain ng uling, at ngayon ay hindi na ito naglilinis ng mga damit ng maayos. Tila labis na nalungkot si Callum sa pangyayaring ito, iniisip na sinira niya ang kanyang slime. Ngunit pinasalamatan siya ni Raima, at ipinaalam sa kanya na malapit nang mag-evolve ang slime, at kapag nag-evolve sila, kadalasan, nawawala ang kanilang mga properties at binabago pa ang kanilang mga gawi sa pagkain. Mukhang medyo gumaan ang loob ni Callum dito, at nagpapasalamat siya kay Raima sa pagpapatawad sa kanya.
Sinabi sa kanya ni Raima na kailangan niyang kumilos bilang isang manager sa isang yugto ng panahon ngayon, dahil si Raima ay magtuto ng pansin sa pagkumpleto ng mga quest, dahil gusto niyang itaas ang kanyang ranggo at bumalik sa kagubatan kung saan siya nakatira noon. Nagulat si Callum nang malaman na nakatira si Raima noon sa forest na iyon, dahil ito ay nababalitang isa sa mga pinakadelikadong lugar na umiiral. Umalis si Raima at dumating sa guild ng adventurer, kung saan nakipagpulong siya sa mga receptionist, na dinala siya sa isang silid upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag ni Raima na gusto niyang itaas ang kanyang ranggo sa lalong madaling panahon sa C-rank, at gusto rin niyang harapin ang ilang partikular na halimaw. Mabilis na ipinaalam sa kanya ng receptionist na maraming halimaw na inilista niya ang hindi niya makukuha, dahil masyadong mababa ang kanyang ranggo. At sumasang-ayon siya, sinabi na haharapin niya ang mga ito habang patuloy siyang tumataas sa ranggo. Sa ngayon, hinihiling niya na bigyan siya ng quest, na makakakuha siya ng pinakamaraming karanasan sa pinakamaikling yugto ng panahon. At isa sa mga receptionist, mabilis na pumunta upang kunin ang isa sa mga quest, at iniharap ito kay Raima. Ipinaliwanag niya na kailangan mong ihatid ang package sa lalong madaling panahon sa isang kalapit na bayan. Tinanggap ni Raima ang alok dahil gusto na niyang pumunta sa partikular na bayan na iyon, dahil sinabi sa kanya ng merchant sa guild ang tungkol sa magic item market doon. Dumating siya sa bagong bayan sa talaan ng oras, at nahanap ang tindahan kung saan kailangan niyang ihatid ang package. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likod ng tindahan, at binati siya. Tuwang-tuwa ang matanda nang malaman na pumunta rito si Raima para ihatid ang kanyang package, at walang tigil ang pasasalamat sa kanya. Mabilis siyang pumunta at kumuha ng tsaa para kay Raima. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok sa silid si Serge, ang mga ngalakal. Nagulat siya nang makita si Raima, at nabigla rin ang matanda nang malaman niyang kilala ni Serge si Raima. Ipinakilala ni Serge si Raima bilang isa sa pinakamahusay na negosyante sa buong bansa, sinabi sa matanda ang tungkol sa kanyang mga nagawa. Tila namangha ang matanda at nagpakilalang The Gnome. Sinabi ni Serge kay Raima na si The Gnome ay isang matalinong inventor, at palagi siyang gumagawa sa pag-imbento ng mga bagong gadget at item. Pagkatapos mag-usap ng kaunti, dinala ni The Gnome sina Serge at Raima sa kanyang workshop, kung saan ipinakita niya sa kanila ang kanyang bagong proyekto, na isang sorpresa ay isang modernong kotse. Labis na nalilito si Serge matapos tingnan ang kotse dahil hindi niya alam kung ano ang magagawa nito, ngunit sinabi sa kanya ni The Gnome na kapag natapos na ito, hindi na ito kailangang umasa sa mga kabayo para dalhin sila mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Napansin ni Serge na may karwahe sa likod ng pagawaan, at tinanong niya ito. Sumagot si The Gnome na aayusin niya ito para sa isang tao. Laking gulat ni Serge dahil si The Gnome ay hindi kumukuha ng anumang uri ng pagkukumpuni, gaano man kalaki ang bayad. Sumagot si The Gnome sa pagsasabing 4 na taong gulang na ang kanyang apo, at tila isang henyo. Kumuha siya ng isang maliit na mekanismo, at ipinakita ito kay Raima at Serge. Ipinaalam sa kanya ni The Gnome na ginawa ito ng kanyang apo sa kanyang sarili, at maging si Raima ay humanga dito. Ito ay isang sistema ng gear na maaaring gumana sa magic bilang isang mapagkukunan ng enerhiya. Sinabi ni The Gnome sa kanila na gusto niyang pumunta ang kanyang apo sa Royal Academy. Pero masyadong mataas ang tuition fee, kaya kumukuha siya ng kahit anong trabaho para mabayaran ang tuition ng apo. Pagkalabas ng shop, tinanong ni Serge si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, kung saan sumagot si Raima na maghahanap siya ng isang inn, at pagkatapos ay mag-browse sa palengke kinabukasan. Nang marinig ito, inalok ni Serge si Raima ng pagkakataong dalhin siya sa inn na kanyang tutuluyan, at sa susunod na araw, maaari siyang maging gabay ni Raima sa palengke. Pareho silang nag-check-in sa isang inn, at pumunta si Raima sa kanyang silid upang magkalikot sa isang mekanismo na ibinigay sa kanya ni The Gnome. Sa wakas ay dumating ang oras para sa hapunan, at sa mesa, gumawa siya ng isang kahonang musika sa harap ni Serge, na walang ideya tungkol sa pagkakaroon ng ganoong bagay. Ipinaalam sa kanya ni Raima na medyo pinakialaman niya ang mga gears, at ipinakita kung paano lumalabas ang musika. Si Serge ay labis na na-impress dito at pinayuhan siya na simulan ang paggawa ng mga ito ng mas magarbo, at gumawa ng higit pa sa mga ito, dahil ang mga bagay na tulad nito ay madalas na ibinebenta sa napakataas na presyo sa mga mayayaman. Kinabukasan, dinala ni Serge si Raima sa palengke, kung saan gumagala siya saglit na naghahanap ng iba't ibang magic item bago napadpad sa tindahan ni The Gnome. Lumapit si Serge sa kanya at sinabi sa kanya na narito siya para sa isang business proposal. Mabilis na dinala ni The Gnome si Serge sa loob, habang nakikipaglaro si Raima sa apo ni The Gnome. Napagtanto niya na ang maliit na batang lalaki ay walang makalaro, at maaaring na boboring araw-araw. Binuksan niya ang kanyang mahiwagang chest box at kinuha ang isang bangkos ng maliliit na damit at iba pang mga bagay. Pagkatapos ay inaayos niya ang mga ito sa isang tiyak na paraan, at lumikha ng isang laro mula dito. Tinuturuan niya ang bata kung paano laruin ang laro, at tila nag-e-enjoy ito ng husto. Nang maglaon, bumalik si Raima sa kanyang lungsod upang pamahalaan ang kanyang mga responsibilidad.
Pumunta siya sa mga baras ng minahan at nasaksihan ang pag-evolve ng charcoal slime. Tinitingnan niya ang status nito at nalaman na ang slime ay may mga katangiang panlaban sa amoy, at maaari nitong alisin ang amoy sa anumang bagay. Nagtatrabaho siya buong gabi, at sa sumunod na araw, nakagawa na siya ng iba't ibang solusyon mula sa likidong kinuha niya mula sa slime. Ibinigay niya ito kay Callum, at sinabihan siyang magsagawa ng ilang mga eksperimento para sa kanya habang siya ay bumalik sa baras ng minahan. Pagkalabas niya sa Bamboo Forest, nakita niya ang dalawang lalaki na sinusubukang ayusin ang kanilang kariton, na biglang nasira. Lumapit si Raima sa kanila at ginamit ang kanyang sticky slime para ayusin ang kanilang cart, at bilang kapalit, sinabi niya sa kanila na kunin ang isa sa mga solusyon mula sa kanya, at subukan ang lakas ng mga anti-odor properties sa kanilang garbage cart. Nalaman ni Raima ang tungkol sa paparating na festival sa kanyang bayan, kung saan maraming tao ang dadalo mula sa buong bansa. Siya ay naghahangad na magbukas ng isang stall at magbenta ng ilan sa kanyang mga produkto upang masukat kung ano ang iniisip ng mga normal na tao tungkol sa kanila, at upang maikalat ang pangalan ng kanyang kumpanya. Pumunta siya sa baras ng minahan upang mag-eksperimento pa, at natapos ang paggawa ng isang bangkus ng handmade na sabon, at kalaunan ng ilan ay may mga disenyong tulad ng sa Limberbird, na nais niyang ibigay bilang regalo kay Elio. Gusto pang magsalita ni Raima, ngunit nag-ambala siya ni Callum, na sumugod sa kanya at ipinaalam sa kanya na kakatanggap lang niya ng liham mula kay Carla, na gustong sumugod ka sa Linaf sa lalong madaling panahon, dahil ang mga cleaner slimes ay dumami ng hindi karaniwan sa malaking numero. Mabilis na naghanda si Raima na umalis, at sa paggamit ng kanyang special magic, mabilis niyang naabot ang Linaf. Narating niya ang kanyang tindahan, at laking gulat niya nang makitang napuno ito ng mga customer, na talagang nagpapasaya sa kanya. Nag-teleport siya sa loob ng shop at nakita si Carla na nakatayong nalilito at dinala siya nito sa likod na silid, na mayroong isang grupo ng mga cleaner slimes at binabantayan sila ng tatlong mananaliksik. Tinanong sila ni Raima ng mga detalye, at ipinaliwanag nila na napakataas ng traffic ng mga customer sa bayan ng Linaf kumpara sa kanilang hometown, at biglang dumami ang isang bangkos ng slimes, at ngayon ay mayroon na silang 75 na bagong slime na hahawakan. Nasa sabik si Raima sa balitang ito at mabilis na pinaamo silang lahat bago subukang alamin ang dahilan sa likod nito. Ipinapalagay nila na maaaring ito ay dahil sa kasaganaan ng pagkain para sa kanila dahil sa tumaas na dami ng mga damit na kailangan nilang linisin, at dahil mayroon silang espasyo upang lumaki, sila ay dumami ng napakabilis. Nakahinga ng maluwag si Carla nang sabihin sa kanya ni Raima na magpahinga dahil walang dapat ipag-alala. Nagpaalam siya sa kanila at nagpas siyang bumalik. Ngunit bago iyon, sa wakas ay nakakasalubong niya si Piro, na nadaanan niya sa kalsada malapit sa kanyang tindahan, na nakatayo sa tabi ng isang grupo ng mga mabahong bariles. Tinanong sila ni Raima kung ano ang nangyayari, at inihayag niya na ang isang pares ng mga dayuhang mga ngalakal ay bumisita sa lungsod kamakailan, at napunta si Piro sa pagbili ng mga fermented na isda mula sa kanila, ngunit ang mga ito ay napakabaho na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanila. Mabilis na nilabas ni Raima ang kanyang deodorant slime at sinisipsip nito ang lahat ng amoy mula sa loob ng bariles. Nagbibigay din siya kay Piro ng dagdag na deodorizing liquid na gagamitin kapag nawala ang epekto, at bilang pasasalamat sa kanya, binigyan siya ni Piro ng isang bariles ng fermented fish. Masayang bumalik si Raima sa lungsod, kung saan nakita niya si Serge, na nagdala ng unang prototype ng kanilang music box. Ang music box ay mukhang napakaganda, at sinabi sa kanya ni Serge na naperpekto na nila ang disenyo, at ngayon ay gagawa ng isang batayang halaga nito sa showcase sa paparating na Founder Festival. Tuwang-tuwa si Raima tungkol dito at sinabi sa kanya na gusto rin niyang magbukas ng isang bangkos ng mga stall para mag-showcase ng kanyang mga gamit, at magbenta pa ng grupo ng mga pagkain mula sa iba't ibang rehiyon ng bansang ito, dahil ang kanyang mga empleyado ay nagmumula sa buong bansa, at ang ilan ay mula sa iba't ibang bansa. Nagpa siya si Raima na mag-organisa ng isang maliit na selusalo bago ang pagdiriwang, para mas makilala ng lahat ang isa't isa. Sa party, lahat ay kailangang gumawa ng ilan sa kanilang mga paboritong pagkain mula sa kanilang lugar o rehiyon. Habang nagsasaya sila sa pag-uusap ng pagkain ay bumukas ang pinto at pumasok sa kwarto ang isang lalaking maputi ang buhok. Nagpakilala siya bilang Penance. Mabilis na naalala ni Raima ang kanyang pangalan dahil ilang beses na niyang narinig ang pangalan ng banda nila, at si Penance ang pinuno ng banda. Mukhang tuwang-tuwa siyang makita si Raima, at malugod siyang binati. Ipinaliwanag niya na opisyal na inimbitahan ang kanyang banda na magtanghal sa festival, at marami na siyang narinig tungkol kay Raima, kaya gusto niya itong makilala. Natutuwa si Raima na malaman ito at iniimbitahan siya at ang kanyang buong banda sa party ngayong gabi bago siya nagpaalam na aalis. Pumunta siya sa guild kung saan tinanong niya ang receptionist kung mayroong anumang mga quest na maaari niyang gawin na hindi magtatagal para matapos, dahil gusto pa rin niyang makakuha ng mga level sa lalong madaling panahon. Ang receptionist ay nag-aalok sa kanya ng isang quest na nangangailangan ng paghahanap ng isang grupo ng mga higanting langgam at kanilang mga kolonya sa damuhan sa labas ng kanilang lungsod, na malugod na tinatanggap ni Raima. Mabilis siyang dumaan sa kagubatan at pinakawalan ang kanyang Limberbirds upang subaybayan ang lugar para makita niya ang anumang palatandaan ng mga higanting langgam.
Ang Limber Birds ay walang mahanap na mga langgam, ngunit nakakakita sila ng isang grupo ng mga adventurer, at mukhang nakikilala sila ni Raima. Tumakbo siya palapit sa kanila at binati sila ng mainit na hello. Ang mga adventurer pala ay ang parehong grupo ng mga tao na tinulungan ni Raima nang masira ang kanilang garbage cart. Nagpalitan sila ng pagbati at ipinaliwanag ng mga adventurer na nakuha nila ang quest na patayin ang mga langgam, ngunit tila hindi nila mahanap ang pugad ng mga langgam. Tumawa si Raima at ipinaalam sa kanila na nakuha niya rin ang quest na hanapin ang mga langgam na ito, kaya't kung magtutulungan sila, maaari nilang mahanap at mapatay ang mga langgam, na makumpleto ang kanilang mga pakikipagsapalaran, sabik na sumang-ayon ang mga adventurer. Kinuha ni Raima ang isa sa mga metal slimes at pinalitan ito ng espada, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay inutusan niya ang iba pang mga slime na sumulong na gumagawa ng isang kadena. Ipinaliwanag niya sa iba na ang mga metal slimes ay napakahusay sa pagtuklas ng panganib, at habang sinasabi niya ito, biglang huminto ang mga slimes sa kanilang kinalalagyan, at isang higanteng langgam ang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, handa na si Raima para sa langgam at mabilis itong ginagawa, hiniwa ito sa dalawa sa tulong ng kanyang espada. Ang iba ay nagsimulang maghanap ng isang bangkos ng mga langgam, at sa pamamagitan ng pagtutulungan, salamat na lang na napabagsak nila ang bawat langgam na mahahanap nila bago ito isakay sa kanilang bagon at dalhin ito sa lungsod. Ang mga adventurer ay nagpasalamat sa kanya at sinabi sa kanya na kung sakaling kailanganin niya ang anumang bagay, maaari niyang hilingin sa kanila at handa silang tumulong. Nag-isip sandali si Raima bago niya sinabing sundan siya. Isinama niya silang lahat sa kanyang lugar kung saan nagaganap ang party. Binati ni Callum si Raima, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang grupo ng mga hindi kilalang individual na kasama niya. Sinabi sa kanya ni Raima na dinala niya sila dito dahil sa tingin niya ay maaari silang mga pansamantalang empleyado na makakatulong sa pag-aayos ng mga stall sa panahon ng mga kapistahan. Parang nangangamba si Callum pero biglang lumabas din si Dulce, at parang kilala niya ang mga adventurer na ito. Ipinaliwanag niya na madalas niyang tinutulungan ang mga tao sa slum area, kaya naman kilala niya silang lahat. Sumagot si Callum na kung parehong may tiwala sa kanila si Raima at Dulce, naniniwala rin siya sa kanila. At iniimbitahan niya sila sa loob ng party, kung saan marami silang masasarap na pagkain at inumin na magkasama, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay hanggang ngayon, at naghahanda para sa susunod na araw. Kinabukasan, gumawa si Raima at ang mga manggagawa ng isang magaspang na layout para sa stall na gusto nilang iset up. Biglang tinawag si Raima sa labas ng Guildmaster. Pumunta siya upang makita ang Guildmaster na bumati sa kanya sa tagumpay ng kanyang establishment sa ngayon, at tinanong siya kung handa ba siyang kumuha ng isang quest na maaaring magbayad ng malaki. Nagtanong si Raima ng mga detalye, at sinagot niya na ang decoration ng buong festival ay magiging mga sanga ng Trent, ngunit wala sila. Nagulat si Raima dahil ang Trent ay hindi napakadaling halimaw na harapin. Ngunit ang sagot ng Guildmaster na ang architect na kinuha nila ay napaka-fancy at mapagtagumpay. Gusto niyang gawing perpekto ang festival na ito at gumamit lamang siya ng mga sanga para dito. Sinabi niya sa kanya na nangangailangan sila ng hindi bababa sa 200 sanga ng Trent, na isang napakataas na bilang. Saglit na pinag-isipan ni Raima ang panukala, ngunit napagtanto niya na kapag bumalik siya sa kagubatan kung saan siya nakatira dati, kailangan niyang harapin ang isang grupo ng mga Trents at mas malalakas na halimaw, kaya ito ay isang napakahusay na sesyon ng pagsasanay, at maaari pa siyang kumita ng pera at karanasan mula dito. Tinanggap niya ang panukala ng Guildmaster, na ikinalulugod din ng Guildmaster, dahil kailangan nilang maghatid ng malaking halaga ng mga patay na Trent pabalik sa base, at matutugunan ito ng kanyang special magic para doon. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng isang debriefing mula kay Mia at sa kanyang grupo ng mga adventurer. Ipinakilala ni Asagi si Leipin kay Raima, at sinabi sa kanya na isa rin siyang special magic user, at napakatalino sa kanyang sariling paraan. Ang iba pang crew ay pareho, at si Asagi sa tabi ni Leipin ay nagsimulang magpaliwanag tungkol sa mga Trents at kung paano haharapin ang mga ito. Ipinaliwanag niya na ang mga Trents ay mga halimaw ng puno na kamukhang kamuka ng anumang iba pang puno, at kung hindi ka handa sa iyong sarili at hindi nakakadetect ng magic, hindi mo malalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng mga normal na puno at Trent. Kaya ang lesson number 1 ay ang laging makakita ng magic kapag manghuhuli ng Trent. Ang pinakamabilis na paraan upang patayin sila ay ang mabilis na pagtanggal ng kanilang mukha, o pagpuputol ng bahagi sa ibaba ng kanilang mukha, na magre-resulta sa kanilang agarang kamatayan. Pagkatapos ng paliwanag ay sumakay na silang lahat sa kariton para umalis. Sa wakas ay nakarating sila sa kagubatan, at ang lahat ay mukhang normal sa mata. Lumabas silang lahat at bumunot ng kanilang mga armas, dahan-dahang lumipat sa kagubatan. Itinuro ni Leipin ang isang puno at ipinaliwanag na naramdaman niya ang isang mahiwagang aura na nagmumula sa loob nito. At nang sinubukan ni Raima na makadetect ng magic, naramdaman din niya ang parehong aura na nagmumula sa loob ng puno. Agad na sumugod si Mia at ang babaeng leopard patungo sa puno, at siguradong ito ay isang Trent at nagsimulang gamitin ang mga sanga nito upang labanan ang mga babae.
Gayunpaman, si Mia ay mabilis gamit ang espada at nagagawang putuli ng mga sanga bago tamaan ang mukha ng Trent, at patayin ito. Maingat na pinagmamasdan ni Raima ang iba pang mga mangangaso na pinapatay ang mga Trents at sa wakas ay nagpa siya na humakbang, na nagtapos sa matagumpay na pagpatay sa kanyang unang Trent. Sa tulong ng mga slime at mahusay na special magic ni Lei Pin, mabilis nitong sinisimulan ang pag-imbak ng patay na Trent. At pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya silang magpahinga. Habang kumakain ng tanghalian sa mesa, napansin ni Raima ang isang lumilipad na slime at labis siyang na-curious tungkol dito. Ipinaalam sa kanya ni Lei Pin na nakita niya na ito minsan, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa kanila. Nagtanong si Raima tungkol sa posibilidad na mahuli ito, at sa kanyang pagtataka, agad na ginamit ni Lei Pin ang kanyang special magic at sinunggaban ito. Ibinigay niya ito kay Raima bilang tanda ng mabuting kalooban, na mabilis na pinaamo ito at nagpas siyang gumawa ng karagdagang pananaliksik tungkol dito sa sandaling makabalik siya. Pagkatapos ng pahinga, nagpa siya silang manghuli ng ilang Trent, at sa daan, bigla nilang naramdaman ang napakalakas na dark magic na nagmumula sa isa sa mga puno. Kinikilala ito ni Lei Pin bilang Grand Trent na mas malaki at mas malakas kaysa sa iba. Kinarap nila ito sa pakikipaglaban, ngunit wala silang magawa dahil ang sanga ay pumuputok mula sa lupa at sa itaas, na patuloy na pumipigil sa kanila sa paggawa ng anuman. Mabilis na lumikha si Raimo ng isang semento sa harap nila, kaya ang mga sanga ay hindi maaaring magmula sa lupa, at ang iba ay nagsimulang sumugod patungo dito. Naghahagis sila ng mga palakol sa Trent, ngunit mayroon itong mga espesyal na katangian na kinakalawang ang bakal, at ginagawa itong walang silbi. Biglang may naalala si Raimo at gumawa ng palakol na gawa sa hindi kinakalawang na asero. Inihagis niya ito sa Trent na sinubukang sirain ito ngunit nabigo. Mabilis na sumigaw si Raimo sa iba upang makagambala sa puno, at iniabot sa kanila ang isang bangkos ng mga sandata na gawa sa hindi kinakalawang na asero, habang nagsimula siyang gumawa ng isang higanteng Morning Star na ginagamit niya sa pag-atake sa higanteng Trent, na pinatay ito. Upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang misyon, mayroon silang kapistahan sa gabi at manatili sa gabi para makauwi kinabukasan. Kinabukasan, nagsimula na silang bumiyahe pabalik sa bayan at tila medyo nag-aalala si Raima, dahil iniwan niya ang lahat ng gawaing paghahanda para sa mga empleyado ng kanyang tindahan, kahit na pista ay dapat silang magbakasyon. Napansin ito ni Mia at sinabi sa kanya na maaari siyang pumalit sa kanyang lugar at ihahatid ng iba sa kanila sa mga traders at haharapin ng guild. Tumanggi si Raima noong una, sinabi sa kanya na sasama siya sa kanila, ngunit pagkatapos nilang kumbansihin siya na magiging maayos sila, bumalik siya sa kanyang lugar kung saan nagulat siya nang makita kung gaano kalaki ang kanyang stall. Tinanong niya si Dulce tungkol sa pag-unlad, at sumagot siya na ang mga empleyado ni Penance ay napakahusay sa mga bagay na ito, at nagawa na nila ang kanilang stage sa loob ng 2 araw, at hindi lamang iyon, tumulong din sila sa paghahanda ng kanilang stall. Nagpagulat ito kay Raima dahil hindi niya maisip na may makagagawa ng ganito kalaking trabaho sa loob lamang ng 2 araw. Bumalik siya sa loob upang salubungin si Callum, na nagpakita sa kanya ng mga huling pagkaing napili para i-display sa festival, at si Raima ay napakasaya sa napili. Ngunit sinabi niya sa kanila na gusto niyang magdagdag ng isa pang pagkain, at nagtatapos sa paghahanda ng ilang tsaa para sa kanilang lahat. Ito ay isang instant hit, at lahat sila ay sumang-ayon na dapat itong ipakita sa pagdiriwang. Pumunta siya sa labas at tumakbo kay Serge, na nagsabi sa kanya na handa na ang prototype at ipinakita ito kay Raima. Pinatugtog ni Raima ang music box, at isang malambot at magandang tunog ang bumungad mula rito, na umaagos sa perpektong melody at isang kamanghamanghang tunog. Mukhang tuwang-tuwa si Raima sa natapos na produkto at binati niya ito kay Serge. Kinabukasan, nasa labas siya malapit sa mineshaft at nagsimulang makipaglaro sa lumilipad na slime, at napagtanto na mayroon silang kakayahan na mabilis na dumami sa isang grupo ng mga slime, at maaaring magsama-sama sa isa. Habang nakikipaglaro sa kanila, biglang lumipad ang isang malaking dragon sa ibabaw niya, at tumangala siya ng mapansing nakasakay dito si Piro. Mabilis niyang sinundan sila at binati si Piro, na nagulat nang makitang naghihintay si Raimo dahil gusto niyang sorpresahin si Raimo sa pamamagitan ng pagbisita sa kanya ng random. Ipinaliwanag niya na isang tao mula sa kanyang bayan na nais ng isang urgent na pagpapadala ng ilang mga produkto, at iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta dito upang ihatid ito. Gayunpaman, bago niya maipaliwanag, dumating si Asoji sa lugar na may dalang kariton, sinabi sa kanila na siya ang nag-order ng package, at naglalaman ito ng isang bangkos ng miso at toyo na gusto niyang ibenta sa pagdiriwang. Pagkatapos ay ibinalik niya ang mga ito sa kanyang lugar kung saan gumawa siya ng ilang tempura at rice ball para matikman nila, at lahat ay sumang-ayon na ito ay kamangha-mangha. Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam sila sa isa't isa at nangakong bibisita sa mga stall ng isa't isa bago bumalik sa kani-kanilang lugar, para matulog ng mahimbing bago ang pista bukas. Sa wakas, dumating ang araw ng pagdiriwang at lahat ay labis na nasa sabik tungkol dito. Pumunta muna si Raima upang tingnan ang stall ni Namiya at Asoji, at nakitang naghahanda na sila para simulan ang pagbibenta ng kanilang miso soup at rice ball sa lahat.
Pagkatapos ay sumulong siya at nakita niya si Penance sa harap ng stall, tumutugtog ng alto, at sa sorpresa ni Raima, lumabas na sinusubukan ni Penance na i-promote ang music box ni Raima, kung saan si Serge ay nagdagdag ng bagong feature. Ngayon ang music box ay maaaring kopyahin ang anumang musika na naririnig nito at ito ay tila isang malaking tagumpay. Sumagot si Serge na sikat ang music box kaya naibenta na ang kanilang base amount, at nagpadala na sila ng higit pa para sa mass production. Pagkatapos ay lumipat si Raima patungo sa kanyang stall, at nagulat na makita itong puno ng mga customer, nag-order ng tsaa at iba pang pagkain. Mabilis siyang pumasok sa loob at sinimulang tulungan silang gumawa at maghain ng pagkain. Ang tsaa at ang vegetable stir fries ay mukhang mahusay na natanggap, at para mas mabilis na magprito, ginagamit ni Raima ang kanyang metal na slime para gawing vegetable shredder, na sinimulang gamitin ng kanyang mga empleyado para gutiin ang lahat ng gulay ng napakabilis. Sa wakas ay nagpasya siyang magpahinga at magpatuloy upang tuklasin ang mga kasiyahan. Muli siyang napadpad sa tindahan ni Mia at bumili ng isang bangkos ng rice balls at ilang miso soup. Masarap ang lasa, at mukhang masaya si Mia at Asagi sa stall nila. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, narinig niya ang isang bata na umiiyak sa gilid, at pumunta siya upang suriin. Naligaw pala ang bata at hindi na mahanap ang kanyang ina. Mabilis na tiniyak ni Raima sa bata na makikita nila ang kanyang ina, na nagpatigil sa pagiyak at pagkatapos ay lumibot sila sa buong festival, hinahanap ang kanyang ina. Sa wakas, nakahanap siya ng istasyon ng pulisya at pumasok sa loob upang iulat ang nawawalang bata, ngunit nagulat siya nang makitang nandoon na ang ina ng bata, umiyak ang kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang anak sa sandaling makita niya ito at ang bata at ang ina ay nagsimulang umiyak sa tuwa. Pareho silang nagpasalamat kay Raima at nagpaalam. Sa wakas ay bumagsak ang gabi, at dumating ang oras ng pagtatanghal. Una, ang grupo ni Penance ay gumaganap ng isang magandang sword dance pagkatapos ay lahat sila ay nagpahinga sandali at may makakain. Habang kumakain sila, naalala ni Asoji na tumugtog si Raima ng isang instrumento na hindi pa nila nakikita noong mga panahong sinusubukan niyang hulihin ang mga Limberbird, at napagtanto ni Raima na gitara ang kanilang tinutukoy. Nakikiusap silang tumugtog ng gitara, pumayag naman siya. Nakikilahok din siya sa sword dance show, at pagkatapos ay tumugtog ng kanyang gitara na nakabighani sa buong madla sa maganda at kakaibang melody na ito. Sa wakas, natapos ang kasiyahan at bumalik si Raima sa bahay para matulog at maghanda para sa mga susunod na araw. Dito nagtatapos ang season 2 ng anime na ito. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito.